The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Andito na si FPS. Sorry, Bradino. FPS, wait lang. Nandito na ba siya? Sige, unmute, unmute. Kamusta ka na? Kamusta ang bayan ng Diyos? Dumadami. Unmute. Yan. Hello, bro. Apo. Rinig na ako. Rinig po. Sige, ano pong sinasabi mo? Matagal ka na nakasubscribe sa akin eh, nung kay Kuya, kay Biz ka pa. Kaso lang lumipat ka na pala. Opo. Kalaban na ako. Tik-tik na. Pagtingin ko, iba na. Parang, bakit may kaganoon? Eh, natauhan. Nagising na lang ako bigla. Ganun. Sumakit ulo ko. Natauhan. Mabait naman pala si FPS. O sige, ano pong ilalaban mong usap? Anong klaseng natauhan? Hindi ba pag natauhan eh, dapat nakaano sa aral dapat sa Biblia? Bakit parang... Ay, ano eh. Faction-faction pa rin. Parang nag-faction-faction pala kayo, parang ganun. Opo, opo. Na-debug sa akin yung Biblia eh. Iba-iba yung case ko. Iba yung case ko bro, kahit anong aral pa yan. Tumingin ako sa logic. Kaya nabuwag. Ton. Oo. Ah, sige. Ano paano? Nakausap? Oo. Duty ka ngayon? Oo, oh, naka-duty ako kaya wala. Ah, sige. Ikanap ako. Anong taong ka ba na? Anong taong na alam yan? Sa MCGA. Anong taong ka bro na alam sa MCGA? Ah, oh, ako ba? Ano? Apo? 2015. Tayo buhay-buhay pa si Best nun. Oo naman. Brazil na siya nun, no? Akala ko yung sinasabi nyo, akala ko si Kuya Daniel lang kayo galit. Ba't pati kay Best, parang galit na rin kayo? Anong nangyari? Sino gusto ang sumagot? Long story yan eh. Mahaba-habang ano yan eh. Ano bang, in short, scam, ganun, scammer. Yan na, iinit na. Gusto ko uminit eh. Sige, go. Scammer daw bro, matatanggap mo ba ang scammer? Di sa akin lang naman, may kalayaan naman tayo lahat na pumili, di ba? Eh, yun ang napili nyo eh. Yun naman ang napili nyo. Eh, sabi nga ng isa kanina na kausap ko, sure daw ba ako na may paghuhukom? Ina sa Biblia po yun eh. Hindi nyo po ba nabasa? May paghuhukom po talaga. May follow-up question ako. Sure ka ba na totoo yung nasa Biblia? Yung nasa Biblia? Ah. Hindi ka po ba naniniwala sa Biblia po? Hindi. Pero alam mo, binabasa kong Biblia kasi I like literary works. Eh, ibig sabihin, sabi ng Biblia, sabi po ng Biblia, huwag kang papatay. Hindi ka po ba naniniwala nun? Alam mo, hindi lang Biblia ang nagsasabi na huwag kang papatay eh. Sabi rin kasi papatay. Sabi rin sa Bhagavad Gita. Ang ibig ko po ba sabihin, sabi mo kasi, naniniwala ba ako sa Biblia? Isa po siya nakasulat sa Biblia po yun. Oh, pero, at saka alam niyo po. Alam mo, ganito, hindi ako, to. Naniniwala ako na masama ang pumatay. Bakit ka mo? Eh, hindi ko kailangan ng Biblia para maniwala na masama ang pumatay eh. Alam mo, kahit hindi mo makarinig ang Biblia, ano, dapat, alam mo yun. Pero, ibig po sabihin, naniwala ka na bawal pumatay dahil nabasa mo sa Biblia yun. Parang, nanampalataya ka, parang ganun. Naniniwala ako na bawal pumatay or masama ang pumatay kasi ayoko rin mangyari sa akin yun eh. Bawal din sa batas ng tao, di ba? Mapapasama ka rin, parang ganun. Oo.
Pero hindi Aparin mo doon. dahil doon, hindi dahil nabasa 'yon sa Biblia. Kasi alam mo Brad, hindi lang Biblia ang ano eh pinanggagalingan ng Oo nga po, pero di morality ba po sabi niyo po, ng ang katwiran. tanong niyo po kasi sa akin, lahat ba na sa Biblia totoo? Eh sabi ko naman sa iyo, hindi ka po ba naniniwala sa Biblia? Eh sabi mo hindi. Eh isa sa po sa Biblia, huwag kang papatay, paniniwalaan mo pala yun. Hindi, tanong ko sa iyo bro, sinasabi rin niya sa Hinduism, ba't di ka naniniwala sa ano? Oo, ba't di ka Kasulatan nila. naniniwala sa Hinduism? Mm-hmm. Eh Eh kasi po, sinasabi rin ang sa paniniwalaan Hinduism ko yun po, eh. ang paniniwalaan Oo. ko po, yung aral ni Kristo, hindi po aral ng Hinduism. Oh, yun nga. So, yung logic na Oo, yon di ganun hindi din ang sagot mag-apply. ko. Nandun po kasi ako Ganun sa, din ang halimbawa, sagot may mga ko, aral po kasi sa Brad. Hinduism bali, hindi mo talaga masusunod. Halimbawa, may aral sa Hinduism, may aral din si Kristo na lahat na ba ng aral ni Kristo, yun lang bang aral ni Kristo? Ibig sabihin lahat, susundin nyo po. Sa Hinduism, ganun din ang aral sa kanila. Eh lahat ba, susundin mo rin sa Hinduism? May pinili ka doon, alin yun? Yung pipiliin mo doon po, yung para sa Kristiyano. Kasi yun ang pinili mo eh. Kasi di ba po nga po, may ano tayo, mayroon tayong, mayroon tayong kalayaan na pumili. Oo. Tama po. Alam mo, Tama wala yun. ko pakialam. Kaya Wala nang ko rin sabi, pakialam kung mag-cherry picking kayo sa Biblia. di Lalo ba mo po ba sabi nyo ang kasi, problema dun eh. sabi nyo po kasi, paniniwala kayo sa paghuhukom. Sure yung kasi yung pininiwalaan ko po yung pinasanasampalatayanan ko po yung nakasulat sa Biblia. Kumbaga, hindi po yung ideya ko. May pinanggalingan yung aking sinasabi. Oh, Yun sige, po. ganito na lang. Naniniwala ka mo na may pag-uukol sinabi sa Biblia. Okay, fine. Yun ang paniniwala mo eh. Why are you sure naman? Maliligtas ka sa pag-uukol. Mamaya niyan eh, magkita pa kayo ni Beth sa pag-uukol sa ano, sa Hindi impyerno po. niyan. Bali po, Okay? mayroon naman tayong guided sa Biblia. Kaya di ba sabi nga ng Diyos, ang Diyos, di ba sabi ng Diyos, ipinasulat niya kasi yung banal na kasulatan para mayroon tayong guide. Yun po yung guide natin. Di ba Eh, po? kaso Hindi kung ganito, sinusundin ito mo guide yung oh. aral, kung sinusundin mo yung Kaya aral lang ng Diyos. itong guide. Kaya lang itong guide, di ba? Sige Ang po. si Beth ko rin ang ano, ang nagsabi. Huwag ka ikang titingin sa alak pag ang alak ay mapula na. Di ba? Tama In po yun, nasa short, Biblia itong po yun. bakit nang nangyari? Nagtinda ng alak. Di lang tumingin, nagtinda pa. Ay Ano hindi, ano nyo po nangyari? yun? Ano Anyari, po yun? Yun anyari. Diba? bali yan po kasi, hindi nyo naman po napatunayan yun. Kumbaga, paninira nyo lang po kasi edited, yan. Edited yun. Ay hindi, Edited po hindi. yun. Ito, Ganito kasi, hindi, ganito paninira yun. yan. Halimbawa, ganito Hindi yun. paninira Kung, yan kasi nag-present na kami ng oh, ebidensya eh. hindi, Na ganito yon. Hindi nangyayari naman yan yan eh. inaral, hindi naman yan inaral ni Kuya Daniel sa buong kapatiran na pwede yan inumin. Pinagbawal nga po yan eh. O Oo, halimbawa, pinagbawal si Bess. halimbawa, Ginagawa ginawa nila. Inalaw ni Bess. Ang ginawa po, ang ang nangyari, ginawa, don't do what I say, don't do what I do. Yun ang ginagawa niya eh. Oh, Di kaso ba? lang, ang ginawa niyo po kasi, pinaratangan niyo siya lang ganun. Pero alam niyo, Diyos ang nakakaalam ng puso ng tao. Alam Halimbawa, mo, ginawa man niya, hindi naman ginawa paratang niya man yan po, eh. opo, ginawa niya man, ginawa, halimbawa, ang aral kasi ng sa Biblia, totoo yun eh. Di ba po? Pero, kung inaral sa iyo tapos ikaw hindi mo ginawa, sino maliligtas? Yung sumusunod sa aral. Pero yung hindi sumusunod sa aral, hindi maliligtas po 'yun eh. Agree diba ako po? Diyan. Yung hindi sumusunod sa aral, hindi maliligtas 'yon. Hindi maliligtas po Ngayon, 'yun. Tanungin Halimbawa, kung kita. halimbawa po eh nakita Hindi niyo po ano na nga, yung hindi sumusunod sa aral, hindi maliligtas, sabi mo. Opo. Tama, 'di ba? Tama Ngayon ang po. Tanong ko sa iyo. Ang sabi ni Kristo sa mga apostol, huwag kayong mga tipo ng kayamanan sa lupa. Pag sinabi huwag, bawal yan, aral Opo, yan. tama po yun, tama po yun. Hindi po ba? Opo. Bakit hindi maipaliwanag ni Daniel Rason yung mga kayamanan niya? Sino po nagtatanong sa kanya? Nagtanong po ba kayo sa kanya? Nagsulat na nga kami ng open letter sa kanya. Ah, ganito. Opo. Hindi niya, kumbaga ibig sabihin, para sa tingin niyo, mayaman si kuya. Hmm? Ay, hindi po tingin, Hindi kasi naman siya, nakita hindi po niya namin naman yung mga nililingin titulo. yun eh. Pinagmamalaki Yung mga niya nga titulo yun po eh. yan. Ah, may titulo, parang ganun.
So yung titulo na yon sa palagay nyo, saan galing? Yung Kanino po kayamanan galing niya. yun? Kumbaga, pinagtrabahuan niya po ba yan o para sa mga anak niya? O sa palagay Pinatarget nyo, niya para sa sa mga iglesia, galing sa iglesia yon? Sa iglesia galing, sabi ni Rolando Campo. So ibig Pero sabihin, sabi, so ibig sabihin nga, nag-iipon siya. Nang ano po? Nag-iipon siya ng kayamanan. Nang kayamanan sa? Sa lupa. Pero para saan yung kayamanan nyo na yun na iniipon sa lupa? Ko, kanino nga? Kanino pa yan? Para kanino pa yan? Ano pa yung De, bro, sinabi? Masama Ano ba bang yung maging sinabi ni mayaman? Kristo? Maging mayaman? Masama ba maging mayaman sa ano sa dito sa sanlibutan? Magbasa ka ng talatang masamang, ano, mabuting magpayaman ng mga ngaral. Hindi, sabi ko nga, masama po ba Hindi. yung mayaging mayaman? Diba, sinahanapan mo ko ng talata, hanapan kita ng talata. Magbasa O ka ng talata si ano ba, na magand... si ano ba, mayaman po ba yon? Si... Sino? Si ano ba, naging mayaman po ba yon? Si... Sino? Si nito, anak ni... Yan, anak ni ano? Ni David? Si Solomon. Solomon. Oh. Mayaman yun eh. At tinatanong mo, di ba yung aral? Aral ni Kristo. Ang sinusundan diba, mo ba, si Solomon o si Kristo? O di ba, di ba naging mayaman din yung si Solomon? Kanino ka ang ba nagkasakop? Sa aral ni Solomon o sa aral ni Kristo? Sa aral ni Kristo. Sa aral ni Kristo. Ang tanong kasi bro, ang tanong ko sa'yo, meron bang mga ngaral si Kristo na nagpayaman, na inalaw niyang magpayaman? Alin yun? Alin yung mayaman? Halimbawa, yung mayaman, yung bayba, naging mayaman sa ano, mayaman sa kinuha sa iglesia, yung pera, yun ba yung sinasabi niyo? O galing sa mismo sa pinagtrabahoan niya? Brad, naiintindihan mo ba yung sinabi ni Kristo? General yun eh. Naiintindihan ko yung Brad. Kasi alam mo, ang papalabasin nyo kasi, naging mayaman dahil sa abuloy, ganun po ba? Ibig nyo sabihin? Alam mo, meron ba, it doesn't meron matter. Ba sinabi si Kristo dahil hindi, sa abuloy? Hindi, bro. Ang ibig ko sabihin, ang ibig ko po sabihin, naging mayaman po ba sa abuloy? Parang ganun? Kasi ba, sinabi ba ni Kristo, ang nagpaya, ang, huwag kayong mga tipon ng kayamanan sa lupa galing sa abuloy? Yun ba yung sinabi ni Kristo? Oh, ibig sabihin, pag pinagtrabaho, bawal na po ba magtrabaho, bro? Bawal po ba magtrabaho? Ba, hindi masamang magtrabaho. Hindi. Ang tinatanong ko sa'yo, kung pinagpala pala siya ng Diyos. Ang tinatanong ko sa'yo, Brad. Brad, malinaw yung tanong ko. Oh, sige, madaling sige. Sagutin. Oo, hindi lang ang sagot. Oh, sige. Ang sabi ni Kristo, huwag magtipon ng kayamanan sa lupa. Nagtipon ba si Daniel Rason ng kayamanan sa lupa at si Bres? Kung nagtipon ba sila ng kayamanan sa lupa? Oh, nagtipon ba sila? Namatay ba si Bes na wala siyang pera? May pira yun. Oh, nagtipon siya. May pira siya. Yun. Pero alam mo, yung pira nila yun galing sa matuwid na paghanap buhay. Hindi po yung nilakaw. It doesn't matter. Doon. Wala akong question doon. It doesn't matter. Sa pagnanakaw yun. Di ba, masama ba yung ginawa nila? Masama ba yung magtrabaho? Right, masama ba yung magtrabaho po ba? Yung pinaghanapan nyo. Kasi ang masama, ang sinasabi nyo, huwag magkatipon, yung ninakaw mo, kung hindi naman nila ninakaw, kung pinagtrabahoan naman nila. Tanungin natin si Kristo. Ang tanong, ang sinabi lang kasi ni Kristo, ang tanong ko kay Kristo ha, Kristo, masama po bang magpayaman ang mga ngaral? Ang sagot ni Kristo, huwag kayong mga tipo ng kayamanan sa lupa. May condition nga, ba yun? Oh, may condition yung bro. May condition. Asan ang condition doon? Ang condition doon, huwag kayong magpayaman sa yaman sa lupa kasi may sinasabi siya na ang papayamanin nyo yung nasa langit, yung paggawa ng mabuti. Alago mo naman, Brad. Basahin mo sa talata yon kung nasaan yon yung sinasabi mo. Eh, di ba sabi nga po doon sa ano? Sinasabi nga po ba ni... Pinag-uusapan natin yung sa langit at pinag-uusapan natin yung sa lupa. O nga po, ibig sabihin, masama pala sa'yo yung umaman. Masama pala sa'yo yung umaman. Tama po ba? Sabihin ko rin ba kay Kristo yun? Masama po ba yung magpayaman? Sasabihin ko kay Kristo. Masama hindi, po ba magpayaman ng mga ngaral? Nga po yung tinatanong ko, masama pa po ba yung umaman? Dito tatanungin sa libutan. Si kasi ang gabay ko si Kristo eh. Tatanungin ay, ko ganito si Kristo. Yun. Hindi nyo kasi naintindihan yung logic ng Panginoong Isokristo. Kaya sinasabi niya na huwag po kayo doon. Huwag niyo po, sabi kasi doon, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan. Bakit? May tinutukoy siya na dapat mas mag-impo kayo ng kayamanan sa langit.
Di ba parang ganun po yon? Kasi sila Pedro, sabi hindi doon. Hindi ka nga dapat mag-impok ng, hindi ka nga dapat mag-impok ng kayamanan sa lupa. May mababasa ka ba sa talata wala, sa wala Biblia na, na wala si naman Pedro? Inimpok na kayamanan sa lupa talaga yon eh. Wala naman ka. Ibig sabihin, Diwag nga. Hindi nga sila nag-impok. Si Pedro ibig nga sabihin, hindi nag-impok. Si, Pedro, ibig sabihin, si Pablo namatay na mahirap. Ibig sabihin, Brad, yung pinaghanap, yung pinaghirapan nila, masama yon na pinagtrabahuan nila? Wala. Hindi yun ang question ko. Ang question oh, ko, ibig, kasi nga, nagpayaman bro, ba sila? Sumunod ba sila kay Kristo? Yung ibig sabihin, ibig ba sabihin? So, hindi nga siya sumunod kay Kristo. Sumunod, sagutin mo yung tanong ko. Sumunod yon. Pero hindi yung dapat sa, hindi dapat sa iniisip mo na porkit yumaman sila, masama na ganang mga ngaral. Alam ang titingnan mo dyan, yung aral kung sumusunod mo, talaga. Eh, yung nga yung tinitignan ko kasi may condition ang Kristo. Ang sabi niya, huwag kang mag-iipon ng kayamanan sa lupa na doon sumisira ang tanga. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Kaya mag-iipon kayo ng kayamanan sa langit. Tama po Brad yun, nobody. Tama po yun. Oh. Kaso nga lang, inaalis niyo po kasi yung pag-impon, mag-ipok ng kayamanan sa langit. Mayroon kasi yung prayer. Yun, ikaw Brad. Sabi mo naniniwala ka kay Bes. Pag sinabing huwag, bawal. Oh, wag, walang bawal condition po yun. Yun. Bawal. Bawal po yun. Oo. Bawal yun. So bakit bawal hindi yun. Sinunod, bakit hindi sinunod ni Bes yun? Sinunod yun, Brad. Sinunod yun. Masama lang kasi yung mata sinunod? Niyo. Sinunod paano yun. Masamang... Masama lang yung mata. Kasi alam mo, pag nabigyan ka ng ganun, na ganun, binigyan ka ng pera, nagkang kaunting pera dito, akala nyo kasi mayaman na agad eh. Hindi yun. Ang pinag-usapan yun, makasunod so, ka sa aral. So hindi niya pinaghirapan, binigay sa kanya yung pera. Siyempre may mga negosyo yun eh. Ang iniisip nyo kasi galing sa... Ka? May mga negosyo yun eh. O alangan pala eh. Namatay ba si Pedrong may negosyo? Alangan pala may ano? Alangan namatay pala ba si may... Mateo na may negosyo? Namatay ba si Lucas na may negosyo? Eh bakit namatay sinabi ba ko si sa Pablo Biblia? Na may... Negosyo eh, meron sabi yun. Sabi ba sa Biblia eh? Eh sabi ba pero sa yun, si Pablo kasi nagtatrabaho yun eh. Siya yung ano, pero, tagatinda ng luna siya. Yun. Oo, nagtatrabaho siya. Pero namatay ba siyang mayaman? So, mayaman sa mananampalataya. Pero sabi mo, di ba, may masama ba maging mayaman sa sanlibutan? Ako. Ang tinutukoy ba ng pinagpainos sa Kristo doon ay mismo ang ano? Brad, nagpapanggap kang tagasunod ni Kristo kasi mismong sinasabi ni Kristo. Di ba, Brad, ganito yun. Ganito yun, bro. Sabi ng Panginoong Jesucristo, walang sumunod sa akin na hindi mag, hindi, kumbaga, yung sa pangit kay Pedro, na hindi magiging dubli ang kanyang, kung susunod ka lang sa kanya, hindi masama maging mayaman. May premise ang Panginoong Jesucristo doon. Na ibig sabihin, wag niyo mismong pagtuunan ang pagyayaman dito sa sanlibutan. Ang pagtutuunan mo rin yung pagyaman doon sa langit. So hindi nga sila yayaman dito kasi dapat yumaman sila sa langit. Oh, ibig ba sabihin nagkaganoon lang sila ng pera, mayaman na yung para sa iyo? Oh, kaya hindi naman po 'yun. Hindi naman po. Kayo na po ang bahalang humusga. Hindi naman po 'yun. Hindi naman po 'yun ang tanong ko. Ang linaw lang po ng sagot na hinihingi ko. May namatay po ba na tagasunod o apostol ni Kristo na mayaman? Kung may mababasa, babalik ako. Kung may mababasa ka, Brad, babalik ako sa MCGI. Tandaan mo yan. Okay. At saka, halimbawa, kung talagang inaaral nyo yung sa mabuti ba yung ginagawa nyo? Brad, may, talata, Brad, may hamon sa'yo, si nobody. Pakisagot po muna bago ka... Basahan po ako ng talata, Brad. Ayan. Kung may ipapakita kang apostol na yumaman, na tagasunod ni Kristo na apostol na yumaman, na namatay na mayaman, babalik ako sa MCGI. Ay, hindi, kahit so hindi ka po kayo bumalik. Oh, sige, na, kahit hindi na bumalik. Basahin mo na lang. Basahin mo. Sabi ni Bes. Hindi ka kayo bumalik. Ganito yun. Ang pinapaliwanag ko rin din naman, Brad, ang pinapaliwanag ko rin naman, may ano kayo, walang masamang yumaman. Kung ang Diyos naman na nagbigay, kung mapagtrabahuan mo naman, ang masama, yung ninanakaw mo, yung kayamanan, nagpayaman ka na nagnakaw ka. Okay, sagot po muna, bro. Puntahan natin yung issue na yan. Yung nagpayaman, okay. Tanggapin na natin na hindi masamang yumaman yung mangaral, bagamat sinabi ni Kristo na huwag magpayaman. Okay, fine. Puntahan natin yung
sabi mo na masama bang yumaman, hindi masamang yumaman. Actually, nagpayaman nga si Daniel eh, di ba? Si Kuya, nagpayaman siya. Ngayon, saan ba galing yung ano, yun ang ikalawang issue na sabi mo, eh, binibintang namin eh, galing sa Abuloy. Pasagutin natin si Brad Roland. Hindi, tsaka yung sinabi mo kanina na ano, na sinabi mo kay tiyanong mo kung mas ano, mabuti ba yung ginagawa namin. Ako, para sabihin ko sa'yo bilang tao ha, may nakita ka bang masamang ginawa kami? May masama ba? Paki ano pa, paki clarify lang kasi ayoko maging masamang tao. Kasi ako, kaya ako nagsasalita ng ganito. Galing ako sa loob eh. Nakita ng dalawang mata ko. Nakapaglinis pa ako ng inidoro ni Bes. Alam ko ang nangyari sa loob. So alam kong hindi invento to. Wala akong pakialam kung maniniwala sila sa akin o hindi. Dahil sinasabi ko lang kung ano yung nakita ko at kung ano yung narinig ko at nasaksihan ko ng dalawang mata ko nung nandun ako sa Apalit. Kaya alam kong yumaman si Bes. Hindi, yun din naman ang confirmation ni ano, yung confirmation na narinig natin kay Brad Roland eh. Oo. Di ba? Ewan ko lang kung may pe-play ni ng ano ni ng bro. Wag na yan, Tepech, ano yan eh. Edited daw yan. Ang hindi ko ma-reconcile is yan, eh. Ako, wala akong problema kung may bababasa silang talata sa akin. Yun ang may hamon. Namatay na apostol na mayaman. Sige, pakibasa na lang po, Brad FPS. Wala na si FPS ha. Wala na si FPS. Wala na ba? Ba't ka umalis? Dapat nagpaalam ka man lang, di ba? Wala naman tayong question. Kunyari, kung may mababasa ba talaga sa Biblia? Dahil yun ang patayan nila, Biblia. So gagamitin oo, natin tama, yung Biblia tama. Nila. Kaya nga. Yung Biblia na pinaniniwalaan nila na doon nakasalala yung pananampalataya nila, yun ang gagamitin natin sa kanila. Sabi mo, Biblia, maganap ka ng talata. Kasi kung hindi daw nakasulat, ay hindi daw, ano, hindi daw tama o hindi daw totoo. Eh kung puro speculation lang ang ibibigay mo sa akin, masama bang yumaman? Eh malamang kung pagsasama masamang yumaman, sa miyembro, hindi masamang yumaman. Ang tinatanong ko, may apostol ba si Kristo na namatay na mayaman? Dahil tanda ang sinabi ni Kristo sa mga ngaral, lahat ng taga-sunod yan, mga apostol niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, duroon ang inyong mga puso. Ang inyong puso. Alam na ni Kristo yan. Kaya hindi mo po pwedeng idahilan sa akin na hindi naman masamang maya ang yumaman. Eh si Kristo na nga nagsabi, duroon ang puso mo. So hindi ka naniniwala kay Kristo. Sabi mo, naniniwala ka kay Kristo eh. Eh yun lang naman ng point ko eh. Sa mga ngaral yan, nobody ah. Kasi may mga kapatid mayaman. Yan, oo, oo. Mga ngaral. Kaya nga, ang instruction ni Kristo, mga ngaral ang kausap niya dun eh. Kaya nga, sino man ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, kapupuutan niya isa, iibigin diba, yung ikalawa. No, nobody, di ba, meron bang tape si Bradley na ano, na sabi niya, pag mayaman na daw siya, wag na daw kayo mag-abuloy. Oo. Sabi niya, sabi nun, di ba? Sabi niya. O, bakit niya nasabi yon? Para guarantee niya yung sort of guarantee na hindi siya magpapayaman. Kasi nga on the premise na yung mga ano nga mga bulaang pastor nga nagpapayaman. Kasi kaya natin kasi sinasabi natin yan. Battle cry ni Bes yan nung 90s. Mm-hmm. Battle cry niya yan. Kaya nga tayo na anibi. Battle cry niya yan na walang ano namatay na apostol na mayaman. Ako, ipinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Sabi niya noon eh, magagano'n siya eh. Ayan, palakakan tayo noon eh. Diba? Si Lucas ba mahirap? Sino si? Si Lucas, di ba doktor yan? Iniwan nga niya yung profession niya, di ba? Nagsulat na lang siya, sumunod siya kay Pablo eh.
Yun nga, hindi pa nga nakita si Kristo eh. Nakasali Hindi lang pa ang nakita. ilokas. Oo. Diba? Hindi nakita si Kristo yun, si Lucas. Umalis na siya ba? Sa panahon. Umalis na yung panatik. Umalis na. Kaya yun yung... Naputol ako yun yung ano eh. Robot yung phone ko eh. Kaya yun yung ini-stress natin. Ayun na, bumalik. Pinagmamalaki nila yan. Battle cry nila si Bes. Battle cry ni Bes yan nung naanib tayo. May isasend ako sa iyo, Broccoli, sa ano, pakiplay mo ha. Sa okay. Discord. Yun, hello. Yun, bumalik na. Nangyari. Ah, sige, basahin mo na. Pag binabak, nawawala. Opo, okay lang, pinapatawad ka namin. So, saan po mababasa daw yung showdown ni Nobody? Saan po mababasa? May nagpayaman. Na ano po, na ano? Na apostol ni Kristo. Hindi, pag sumunod ka kasi sa apostol ni Kristo, kumbaga, tatanggap ka pa rin ng pagpapala sa sandibutan. Saan po yun mababasa? Yung ganong... Nagtipon ng kayamanan sa lupa. Definite Marcos, po ito eh. Wag eh. Marcos 10:30 yung sumunod kay Kristo. May ano yun, mayroong papagpapala din yun na madarating sa ano yun. Bawag sabihin, sabi kasi ng Panginoong sa Kristo, di naman masama yun ano, yumaman ka dito sa ano, sandibutan. Kasi sabi ng Panginoong sa Kristo kasi, ang mga yayaman, pagbilinan mo na huwag magmamakuri sa kayamanan. Kung miyembro, ordinary miyembro, wala akong problema doon. Mm. May mayayaman na mga miyembro. Ang pinag-uusapan natin dito, mga ngaral. Ang mga ngaral po ba tinutukoy doon? Eh, sino bang kausap ni Kristo doon? Mga ngaral po ba pala? Eh, di ba para sa lahat yon? Hindi naman po para sa mga ngaral lang. May nakalagay po ba doon mga ngaral lang? Sino po ba ang kausap ni Kristo doon? Ah. Ang mga kausap doon, mga siyempre, mga kapatid, wala naman sinasabing mga ngaral doon. Para, kaya nga naisulat yan para sa mga alaga din. Yun po yung nakasulat. Oh, di ba, may nakasulat doon ng mga ngaral lamang? O di ibig sabihin, bawal din magpayaman ng miyembro. Eh kaya nga yung sinasabi ko nga po na hindi naman bawal, hindi naman pala bawal kontra na yung mayaman. Ibig sabihin, yung miyembro mayaman. Kinontra mayaman, si Kristo. Yung mga ngaral hindi magpayaman. Anong logic nga, mo doon? So nagsisinungaling yung sabi nito. So nagsisinungaling yung si Kristo dito. Ay, hindi nagsisinungaling. Ang pangunawa mo lang, Brad, yung dito, iba. Miyembro, eh. Kaya nga, Brad, ganito. Brad, ganito. Sabi ang logic pala dyan, bro. Ang logic pala dyan. Yung miyembro, pwede yumaman, pero yung mga ngaral, hindi. Ay, ito nga yung point ko sa'yo. Eh, di ibig sabihin, dapat walang mayaman na miyembro. Oo nga. Kaya kung yun ang pananaw mo na masama pala yumaman, magsimpok na kayamanan. Sabi mo kasi, miyembro eh. Hindi lang mga ngaral, sabi mo. Oo, ibig sabihin, lahat yan, pangkalahatan, hindi lang yun mga ngaral. Wala naman kasi sinabi niya ng mga ngaral. At tinutukoy mo kasi yan, mga ngaral lang. Sa Brad na pangkalahatan, wag bawal yumaman. So, ibig sabihin, walang mayabang miyembro. Hindi, sabi kasi, eh. Kayong mga katipon, kayong mga ngaral lang, kayong mga ministro, mga ngaral lang. Sige, wala naman nakalagay po dyan. Tanggapin natin yung sinasabi mo, kung hindi ba ang ngaral yan, miyembro yan. Eh, hindi, pangkalahatan yan, Brad. Hindi ko sinasabi, miyembro lang. Ang ibig ko sa akin yan, pangkalahatan yan. Ano yan, mga tiyanak yung kausap dyan? Ay, hindi, pangkalahatan yan. Aral yan para sa lahat ng miyembro ng iglesia. Sino ba yung mga miyembro ng iglesia? Eh, siyempre, yung sumusunod sa kautusan ng Diyos. Mm-hmm. Hindi po ba yung sumusunod? Ang sabi ng kautusan ng Diyos, huwag kayong mga katipon. Kasama ka ba dyan? Na pinagbabawalan? Kasama ka dyan, huwag ka magtipon. Ibig sabihin nun, huwag ka lang doon sa magtipon ang unahin mo. Yung pagtipon ng kayamanan sa langit. Eh di kasama din ang mga ngaral dyan. Na? Kung sabihin mong, kasi sinasabi mo, pangkalahatan dyan. Wala kasi, naman nakalagay kasi bro, dyan, huwag kayong magtipo ng kayamanan sa lupa except mga ngaral. Kasi bro, ganito yon. Ang sinasabi mo kasi, mga ngaral lang. Diba? Parang naman, napakalabo mo naman na parang miyembro lang ang gusto mo payamanin. Yun ba yung logic mo? Ang labo mo naman nata. Pwede ba sabihin mo kay Kristo yan? Ang labo mo naman Kristo.
Hindi. Hindi, 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 hindi ko kay Kristo sinasabi yun. Sa'yo ko sinasabi, Brad. Kasi hindi, sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo, doon sinabi ng Panginoong Hesus Kristo, ang mga mayayaman, pagbilinan mo. Ibabalik diba? Ko kay Kristo yan kasi sa kanya ko narinig eh. Sa kanya ko nabasa pro, yan eh. Wala naman po sinasabi dyan ng mga ngaral lang, pangkalahatan niyang brother. O yun nga, pangkalahatan po yan. So kasama yan. Nga mga ngaral kasi pangkalahatan, sabi mo. So ganito yun, di ba sabi mo? Sabi mo, sabi mo, kasama mga ngaral dyan, di ba? Ayoko nang paulit-ulit. Kasi malinaw naman ang tanong ko. Opo, opo, malinaw naman po yung sagot ko eh. Pag sinasabi mong pangkalahatan tapos hindi kasama mga ngaral, alabo mo Brad. Ay di, pangkalahatan yan, ang ibig po sabihin yan, hindi po yun kayaman, kasi may kayamanan kasi na sinasabi ng Panginoon sa Kristo na wag may mayaman na kasi. Ibig sabihin, hindi naman palaga masama na maging mayaman, pati yung mga ngaral. Ang ibig sabihin yan, Brad, na wag magkatipo ng kayamanan. Iba parang nakaukol ka lang sa kayamanan mo dito sa lupa. Brad, na hindi ka na umiipo ng kayamanan. Nakalagay po dyan kayamanan sa lupa. Kayaman. Yes, wala tama po yan. Sinabi, wala akong sinabi masamang maging mayaman. Yan. Ang tinatanong ko ay bawal bang magpayaman ang mga ngaral base sa sinabi ni Kristo sa Mateo? Oh, mayroon ba tinasabi dyan sa Mateo na bawal magmayaman ang mga ngaral? Meron ba sinasabi hindi dapat? Meron ba sinasabi dyan sa Mateo na bawal magyumaman ang mga ngaral? Oh, itatanong ko nga si Alabo mo, ibinabalik mo sa akin yung tanong. Oh, kasi po, Nako. Yes. Yes. Bro, kasi po, kasi nga po, alam mo brother. Hindi ko alam kung ako ang malabo, kung hindi, si brother yung malabo. Ang pag-iisip mo kasi, hindi siya brother's perfect yung pag-iisip mo. Alam mo, pag-iisip mo kasi, nandun ka lang sa base, hindi mo inideclare ang lahat ng kasulatan. Alam mo kasi, dapat iniisip mo na, Brad, ibig sabihin pala. Brad, sinasabi ko nga sa'yo, bigyan mo ko ng mga talata sa Biblia, ng mga apostol na namatay na mayaman. Eh, wala kasi naman sabi kasi ni sinabi Kristo, na... sandali nga eh, sabi nga ni Kristo, maging tagatulad kayo sa akin. Yep. Sabi ni Pablo, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Si Kristo tagatulad ba namatay kayo, tama na ba? Namatay pag sinabi ba bang, si Kristo? Brad, pag sinabi mo ba... Namatay sa Kristo na mayaman? Pag sinabi mo ba, tagatulad kayo, brother, pag sinabi mo ba ng Panginoon Kristo, tagatulad kayo sa akin, ibig mo ba sabihin ang tinutukoy doon yun na pagyaman? Alabo mo, tagatulad Brad. Tagatulad kayo sa akin na maging magkakaroon ng mabubuting gawa. Taga lang, moderator. Ko, Brad. Oh, Brad, FPS, wait lang. So, yung tanong niya na may mababasa ka ba na may apostol o ano, mga ngaral na yumaman... ganito 'yon. Na yumaman, namatay na mayaman. Opo. Asagot ko po doon. Wala pong mababasa na ganoon na kasi wala namang Panginoong Kristo direkta na nagsabi na ang mga ngaral bawal yumaman. So, hindi ba sila kasama dito? Saan po? Dito sa 19. Kasi po ang saang pag-iisip po kasi natin, no? Hindi po nakalapat sa banal na kasulatan. Ang iniisip ko kasi natin, mga ngaral agad na bawal ano, eh mayroong ang sinasabi miyembro na mayaman. Hindi naman may miyembro kasi po na mayaman, ibig po sabihin, ang miyembro lang ang pwede mayaman, yumaman, ang mga ngaral hindi. Ang tinutukoy po kasi diyan, ang pinaka-punto ng Panginoong Kristo doon, na huwag kayo mag-ipon. Ibig sabihin, para bang wala ka nang ginagawang... Wala ka na pong ginagawang... Wala ka na pong ginagawang mabuti, ginagawa. Actually, sinabi niya wala daw. Wala daw. Wala pong mabasa, walang utos ng Panginoon sa Kristo na huwag mag-yumaman ng mga ngaral. Wala pong ganoon utos. Hindi. At tinatanong ko, may mababasa ka ba na talata sa Biblia na mga ngaral ng Diyos sa panahon ni Kristo, mga apostol, na namatay na mayaman? Wala kang mababasa na gano'n na mababasa na naging mayaman salamat po sila. Sinagot po yung aking tanong. Maraming salamat. So, hindi siya anib sa MCGI kasi yun yung hamon niya eh. Pag may nabasa ka, babalik siya sa MCGI. Opo. Tama yun. Wala kang mabasa. pero wala po kayo sabihin na masama na yun yung yumaman. Huwag itanim sa tao na
bawal na yumaman. Wala namang ganun, inauto doon sa mga ngaral. Kahit kayo na nga po naglagay po, ng mga ngaral. Kahit i-review nyo po ang lahat na sinabi ko dito, wala po kung sinabing masamang magpayaman. Yon. General, sabihin hindi, ang, po, ang tanong ko ang po kalahat. Ay specific. Specific oh. Po ang tanong ko. Mm. Bawal bang magpayaman ang mga ngaral na sa Diyos, mga tagasunod ni Kristo gaya ng mga apostol? Yun ang tinatanong ko. Kaya kung may mababasa kang apostol na mayaman na namatay, eh, ibig sabihin, Brad, yung membro FCTI. Hindi ba tagasunod ni Kristo yon? Sabi mo kasi tagayon tagasunod lang ni Kristo eh. Nabody. Brad, yung nabody. Po apostol, hindi po ba sumusunod kay Kristo yun? Tagasunod sumusunod, po yung ni Kristo. Sumusunod po yun. Tama kaya po yun. Po, specific po ang tanong ko. Yung mga apostol. Oo. Ngayon, kung wala kang mababasang apostol at miyembro lang ang sasabihin mo sa akin, ay hindi ako babalik sa MCGI. Ay, kasi wala naman pong utos ang Panginoong Kristo na bawal ang mga apostol o mga ngaral ng Diyos ng magpayaman. Ang nakalagay dyan, huwag umimpok ng kayamanan, pangkalahatan po yon. Yung logic mo po kasi ang mali. Hindi po nakalapat sa Biblia. Hindi po nakalapat sa Biblia yung logic mo po. Sinagot na po niya kanina na walang mababasang apostol na namatay na mayaman. So hindi po ako babalik ng MCGI. Pero wala, hindi masama maging mayaman. Tama yon. But wala, FBS, wala. But saglit lang po ah. Ano pong sabi yan? Wag. Sa atin po ba pag sinabing wag, anong ibig sabihin? O bawal. Sinabihan ka wag. Wag. Ano yun? Bawal. Bawal po. Utos. Utos yun, bawal. Diba? Opo, yes, utos, bawal po. Wag kayo. Hindi, I just wanna make sure na alam mo ibig sabihin ng pag wag. Sinabi bang kayo, ibig sabihin mga ngaral lang? O lapang pati membro? Actually, alam mo, gani rin. Hindi naman sa kami nagsabi eh. Ang tanongin mo ko sino nagsabing una. Si tama yung nabibiliya. Sis. Si Bes ang una nagsabi. Tama yung nabibiliya. Yung logic po natin ang mali. Yung logic po natin ang mali. Tama yung nasulat si sa Biblia. Yung pakahulugan po natin ang mali. Bro, may paparinig lang po kasi ha. Bro, parang si, naghahang kasi yung phone ko kanina, mamatay ako. Pag nagsisend ako sa Discord, namamatay yung phone. Ba't kaya ganun? Sinend ko sa messenger mo, Brox, pakiplay mga parinig lang natin ito. Sige. Yung pangalawang video, dalawa yun. Yung huli kong sinend. Naghamali ako nung una. Sige. About this sa talata na yan, na para maliwanagan si brother, ano ba yung tinutukoy sa talata na yan? Eh sabi ni Kristo, huwag kayong magtipon ng kayamanan. Kaya lahat ng pastor na mayaman, patutunayan ko, hindi sa Diyos, sa demonyo. Tama daw, eh si, ano nga, siya nga eh, siya mismo, yumaman nga siya. Oh, yumaman, pero hindi po sa galing sa, kasi yung tinutukoy ni Bes yun, pastor na yumaman sa ano, sa abuloy ng mga miyembro. Yung kay, yung... Hindi, walang sinasabi no, bro na ano, abuloy sa mga miyembro. Ang o, sinasabi ni po, Bes doon, pero bakit yumaman? Ang sinasabi ni Bes doon, bawal sa isang mga ngaral yung nagpapayaman regardless kung abuloy yan or negosyo. Ang point doon ni Bes eh nagre-relihiyon ka, pastor ka, bilin ng Diyos eh, bawal magpayaman, wag nga magtipo ng kayamanin. Ang katunayan inulit, ang katunayan bro, inulit pa nga niya yun eh. Di ba yung pinili natin kanina? Tama yon. Minamali lang, minamali niya lang kasi nung unawa. Minamali niya lang. Ito pa, Brad, ipaparinig pa namin sa iyo. Oh, ito pa isa. Ito, pakinggan mo rin, bro, ha. Kung ano ba interpretation ni Bessie mismo diyan. Patungkol diyan sa pagpapayaman dahil noon, bro, sabi mo 2015 ka lang na anib, no. Well, di kita masisisi dahil late ka na anib, pero kami ng mga 90s at early 2000. Hindi, ano may, po yan? Di, talabak bro, sa amin. Huwag mo palabasin na purkit matagal na kayo. Talabak. Kayo ang tama. Mas may matatagal pa sa'yo na mas marami mga... Di, kaya nga po. Nasa panic po, namin, mas mayayaman. Ilan lang kayo na umalis. Bro, nga, hindi nga kayo nagkaroon ng ano... Wala yung pinaglalabot. Kaya nga po pinaparinig ko nga po. Kahit na purkit mas matagal na kayo, ibig sabihin po ba, kayo yung tama. Huwag ganun. Sa araw tayo ng Diyos, sa katwiran tayo po ng Diyos, bumabasi. Sige, sabihin na natin hindi kami tama, pero gusto ko lang namin parinig sa'yo, yung mga narinig namin na malamang hindi mo narinig. Ganun na lang siguro. Sabihin na natin hindi kami tama, pero gusto ko lang iparinig sa'yo, bro,
yung narinig namin doon, na for sure hindi mo narinig. Ito, ito, isa pa. Sige, parinig nga natin. Broccoli po, yung ano. Sumisira. Yung kanina. Nagpapasama. Di ba yung maraot masama? Opo. Tulod. Asin sa in, ang mga mahabon, nagsasalakat, asin naghahabon. O, yun. Yung mga maglanakaw, opo, hindi po pwedeng... nananakaw nila yun eh. Di, ang tinutukot yun nga, tinutukoy yun nga mga pera, no? Kayamanan, bawal ipunin. Ano ang dahilat bawal ipunin niya ng mangaral? Sapagkat kung saan naroon... Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay, doon naman doroon ang iyong puso. Oh, ano sabi sa Bicol, kapatid namin? Hulita kung saan ang sa indong kayamanan, diyan man ang sa indong puso. Ayon, kung saan ang sa indong kayamanan, diyan man ang sa indong puso. O, oh, anong sabi niya? Walang makapaglilingkod. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Oh, bakit? Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Hmm. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Bigulin mo nga, kapatid namin. Dai nin si isa'y man na makakapaglingkod sa duwang kagurangnan. Oh. Hulitas siya mauungis sa saro, asin mamumuot sa ikadwa. O yun, madayupot sa saro, asin masikwal sa ikadwa. Da ikamu oh, makakapaglingkod sa Diyos, asin sa kayamanan. Kita nyo, kaya ayaw ng Diyos payamanin ng mga ngaral niya. Hindi ka pwedeng no, no one can serve two masters. You cannot serve God with tama yun, mammoth of unrighteousness together, mammoth, at the same time. Hindi po pwede na maglilingkod ka sa Diyos, eh naglilingkod ka pa sa kayamanan na nagbibilang ka ng pera, inaabot ka ng umaga ng pagbibilang, ha? Audit ka ng ano na, yung banko. May mga relihiyon, may mga sariling banko, may mga sariling financing institutions. Sa daina ng pera ng ministro, ha? Wala nang mapaglagyan. Eh, tiyak na tiyak labag kay Kristo kasi kinuha nila yan sa tao. Alam nyo, ang tawag ko dyan, ill-gotten wealth. O, oh, kita mo na. So yan, yan, makikita mo dyan, Brad, yung mga narinig namin noon, na for sure hindi mo narinig. Bakit? Yan ang battle cry ni Bess noon, kaya nga kami nahikayat ang marami. Dahil nakita namin si Bess, simple lang, hindi, at nakita namin talaga hindi siya nagpapayaman that time. At lahat tayo noon, yan ang battle cry natin. Oo, kaya yan lumalaban ang ano namin, tayo ng ubusan noon. Oo, at yung mga manggagawa noon, kaya kami, nakasakripisyo kami. Dahil naniniwala kami na hindi nagpapayaman si... Tanong naman na po, hindi nagpapayaman si Bess. It, even si KDR. Naniniwala kami, I know, genuine yung ginagawa ni Bess na sakripisyo. At di talaga siya intention na magpayaman. Katunayan, ayaw niya magpayaman. Naniniwala kasi si Bess at that time na 10 years na lang itatagal ng mundo. Alam mo ba yon? O diba, hindi mo rin alam for sure. Dahil naniniwala si Bess noon na hindi natatagal ang mundo. Katunayan niya, nagpatayo siya ng matataas na pader sa apalit eh. Pinalibutan niya noon dahil naniniwala siya na pagka dumating yung malaking kapaghihatian, susugurin ng tao yung apalit. Dahil sinabi ni Badeli yan, nag-ipon nga sila noon. O oh, diba? Kaya nga hindi nga talaga nagpapayaman si Bess eh. Lumalaban nga siya ng ubusan eh. Dahil ang gusto niya, maipalaganap ang salita ng Diyos, lahat ng pera, mapunta sa broadcast. At hindi naman talaga nag-ipon si Bess niyan. That moment, katunayan, nung umalis siya ng 2005, nagbenta nga lang ng CRB yan worth 550,000 eh. Para lang may budget sila palabas ng bansa. Dahil nga, tinimanda siya ng katakot-takot ng INC. Pero ito ang point. Pero nakarating na siya ng Brazil na iba. Ayan na. Until such time nang namatay siya, ito naman ang bagong puno. Don't you think yung sinasabi ni Bess na yan noon, na bawal magpayaman, eh ginagawa ba nila itong lately? Tinupad ba nila yan until they died, si Bess? Tinupad ba niya yan?
Katunayan, eh, ikaw na magsabi, katunayan yan, din mo, ang daming mga businesses na pinagtatayo sa Brazil, kanino na iwan. Oh, yung mga unexplained wealth, o sa ang tawag nga ni Bis, di ba, ill-gotten wealth ang tawag niya eh. Sa mga kayamanan na yan eh. Si Bis, galit talaga sa mga pastor na nagpayaman at nag-ipon ng pera. Kasi, sabi pa kanina Bis doon eh, galit talaga siya sa mga pastor na ninanakaw ang pera na galing sa tao. O tinutukoy doon, galing sa tao na ninanakaw. Hindi naman galing sa pinagnegosyohan. Hindi, walang ninakaw. Walang sinasabing ninanakaw doon. Ang point doon, nagpayaman ka. Bawal nga ng Diyos na ang mga ngaral nagpayaman. Regardless kung ninakaw mo hindi, ang point, nagpayaman, bawal nga ng mga ngaral yun. Kaya nga yung aming kino-question dito sa podcast eh. Oh. Diba? Bakit si KDR Brad, ngayon nagpayaman at Ibit si Best? Hindi ko kayo masisisi na ganun po yung paniniwala nyo. Pero para naman sa akin, yung nasa Biblia po kasi, dalawa kasi yon, dalawang bagay yon. Yung mag-impok sa kayamanan sa langit at mag-impok dito sa kayamanan ng ano, kumbaga, huwag kang mag-impok doon ng kayamanan sa langit. Ang ibig sabihin doon kasi, kung nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit sa dito sa lupa kasi, hindi ka nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, nakatutok ka lang sa pagyayaman dito sa lupa. Hindi ka nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. May isa ka lang na pagpipilian doon. Dalawa kasi yun. So, sa inyo kasi, isa lang sa isip nyo. Ang nasa isip nyo kasi isa lang, yung pag-impok lang sa ng kayamanan dito. Pinukontra nyo kasi yun. Pero yung wala naman kayong ginagawa na pag-impok sa langit. Di ba dapat ang ginagawa nyo pag-impok nyo dapat sa langit? Bro, di ba ang pag-impok nyo dapat sa langit? Ang sa inyo lang kasi ang tinutulan nyo lang na mag-impok dito sa lupa. Actually, ang tinutukoy kasi doon yung mga pastor na ninanakaw, nagyumayaman, nagnanakaw pa sa pastor o sa mga membro ng pera. Tapos, ang pinag-uukulan nila, hindi naman sila nag-iimpok sa langit. Ang ginag-uukulan lang nila, yung kayamanan sa lupa, dapat sa langit. Ganun yun. So, Brad, ibig sabihin po pala, kayo po, tanongin ko kayo, si KDR po ba mayaman o hindi? Mayaman po ba si KDR? Opo, mayaman po ba sila? Yung pamilya nila, mayaman po ba? Kung akong tatanungin, wala akong tatanungin mo. Kung ako tatanungin mo kung ikaw para sa kanila mayaman sa kanila, well, ano yun? Hindi masama mayaman yun. Mayaman po sila, no? Kasi meron mayaman sila. Yun. KDR. Kaya mayaman yun, hindi nananakaw sa miyembro. Tama po kayo, sige po. Ang kayamanan yun, pinaghihirapan niya yun, negosyo yun, negosyo yun. Okay po, okay po. Okay lang yun, problema tayo doon. Ang tanong natin is, mayaman pa si KDR? Mayaman siya, no? So, o para sa akin, mayaman siya sa pananampalataya. Oh, mayaman pa siya sa ano? Kaya wala lang po na group of companies, yun lang po tanong ko. Mayaman po siya, meron siyang KDR group of companies, no? Mayaman yun. Di masama maging mayaman. Ngayon, narinig po natin, nag-agree po kasi sinabi na nga ni Bis, masama nga. Gulit mo rin, Brad. Brad, kasi para Brad, ganito. Agree po ba kayo kay Bis? Agree po kayo kay Bes sa sinabi niya kanina. Yung buo, agree ako sa sinabi ni Bes. Hindi po ako agree sa pagkauna, pag-deliver niyo ng pag-unawa. Hindi po, wala po sinasabing pagkaunawa ko. Oh, yun. Ginagalang ko po yung sinasabi niyo. So agree tayo na we all come to one conclusion na mayaman ng KDR group of companies at tama sinabi ni Bes. Tama po ano? Na. Tama po. Ano pong sinabi niya po doon tungkol doon sa huwag maglingkod sa dalawang Panginoon. Ano po sinabi niya? Ano po huwag maglingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang dapat ang paglingkuran mo, yung pag-impok ng kayamanan sa langit. Apir tayo. Tamang-tama. Apir. Tama. So tapos na yung usapan natin. Yes. Hindi pwede maglingkod sa dalawang Panginoon, no? Yes. Tama na po. Okay. Okay na yun. Tama na. Good. Thank you, ha. Kaya nga si Bes, si Kuya Daniel, nag-umagawa ng mag-impok ng kayamanan. Pati kami, tinuturuan po kami mag-impok ng kayamanan sa langit. Hello, Brad. Pwedeng magtanong sa'yo? Po? Pwede magtanong sa'yo?
Pwede buti na lang si Brad, natatanong eh. Alam mo ba yung aral ni Mr. Soriano na dukhang pantas na lalaki? Dukhang pantas na lalaki, yes. Tama ko yun. Serem niya sa tayo. Siya sabi doon. Diba siya yun? Siya yun? Sa? Siya yung dukhang pantas na lalaki? Yes, siya po yun. Oh, ngayon, ang tanong ko sa'yo, dukha ba siya? Sino? Si Mr. Soriano? Oh, dukha yun. Sa simula, so dukha yun. Oh, namatay siyang dukha? Hmm, dukha, dukha yun, dukha yun. Dukha? Eh, meron so, siyang 4 na bilyong piso? Eh, sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos, dukha yun. Ay! hindi yan ang ano, hindi yan ang tinatanong ko sa'yo. Hindi naman yung interpretation mo na yun. Tinatanong ko sa'yo, Brad. Ito, dito, yung ano natin, yung physical. Dito. Oh, physical ba? Physical. Eh, sino ba nagsabi ba doon ang ano, ng Panginoon na physical? Ang pagkaduka. Okay, masyado ka ng pagkaduka, Brad, na masyado ka ng filosofo niyan. Filosofo na lang. Parang ganito po kasi, Brad. Parang ganito po yun. Mayroon po kasing sa paningin ng Diyos, sa paningin ng tao kasi. So, ikaw, ini-interpret mo yung mga sagot ni Mr. Soriano eh. Si Mr. Soriano yeah. May sagot dyan. Mm. Ha? May sagot dyan si Mr. Soriano. Itinanong uli sa kanya nung siya'y mayaman na. Ha? Ano tanong uli sa kanya? Mr. Soriano, masasabi niyo pa po ba na kayo ay dukha pa rin? Kayo pa rin po ba yung dukhang pantas sa lalaki? Alam mo kung ano sagot niya? Alam mo? Hindi. Ah, hindi mo alam. Alam mo yung kapiloso po ang sagot ni Mr. Soriano? Eh wala naman ika sinabi dyan na yung dukhang pantas na lalaki ay namalaging dukha. Kita mo yung sagot ni Mr. Soriano, nakikita ko sa ano mo ngayon, sa ugali mo, piloso ko na lang. Kaya nga, bawal ba sa Biblia yumaman? Bawal sa Biblia magnasang yumaman. Kung may mabasa ko sabi ni Pablo, yung mga mayayaman pagbilinan nyo. Pero si Best nga may sabi, yung mga ngaral, hindi, kung may mababasa ko sa Biblia. Sabi, sabi ako sa Biblia. Hindi ka ba naniniwala kay Bes? Naniniwala kay Bes? Naniniwala ako. Diyan, ang pag-interpret niya mali. Itong naniniwala kay Bes. Hindi naniniwala kay Bes yan. Oo, naniniwala ako kay Bes. Ang pag-interpret niyo po yung mali, Brad. Ano ba dapat i-interpret doon? Play nga natin ulit. Kasi siya mismo. Di ba sinasabi ni Brad Ellie John, mga pastor na ninanakaw ang pera sa mga membro? Bakit nagninakaw? Napatunayan nyo ba na nagnakaw ng nagyaman na nagpatunay na nagnakaw si Daniel at saka si Badele? Oy, kasama si Mr. Soriano dyan, ninakaw yung mga abuli sa miyembro. Kasama yun. Bakit? Alam, Brad, tanong ko sa'yo, nakakataro ka ba ng puso ng tao para alam mo yung puso ng tao? Eh, ba't yumama si Mr. Soriano kung hindi nagnakaw? Ay, ibig sabihin, ikaw ba natatarok mo ba ang puso ng tao na ninakaw ni Badele yung mga pera? Tanong ko sa iyo, kung yung gawain ni Mr. Soriano gipit, ha? Yan lagi sinasabi niya, gipit ang gawain, mga kapatid. Ha? Tulungan niyo ang gawain, wag na kayong ano, magpatumpik-tumpik. Ah, tama 'yun. Wag kayong magpayaman, mga kapatid. Wag na kayong magpayaman. Malapit na dumating. O ngayon, kung gipit ang gawain, ba't siya yumaman? Tama po 'yun. Alam mo kasi gipit ang gawain, ano? Milyon ang binabayaran sa ano, kaya ba ni Badeli 'yun? Sa okay, TV kaya ba 'yun? Yumaman siya, Brad. May yumaman siya dahil may sarili siya negosyo. Hindi pa siya mangaral, may negosyo na siya. Oh, yumaman siya sa lumpia, sa best sardines, sa EFS na barrel. Pero hindi siya yumaman. Kaya yung ninakaw ang pera galing sa miyembro. Hindi siya ganoon. Kasi si Mr. Soriano doon, nagnakaw ng mga pera sa miyembro. Alam mo si Cristo, wala naman sinabi doon na ninakaw sa miyembro yung yumaman na mga. Patunayan mo, Brad, sino ba yung nagsasabi na nagnakaw si Brad Ellie? Napatunayan mo? Ikaw ba nakakataro ka ba ng puso? Ikaw lang po nagsabi. Wala nagsabi dito na nagnakaw. Ikaw lang. Hindi po, sabi po. Kung nga nang galing yung nagnakaw na yan, wala nagsabi dito. Hindi, sabi ni Brad Ellie. Hindi, sabi po ni Brad Ellie, ibalik nyo, yung mga ninanakaw sa miyembro. Nagnakaw. Wala ako narinig na kahit sinagsalta rito may nagnakaw. Sa'yo lang eh. Sa'yo lang. Hindi po, sinabi ni Brad Ellie doon kasi, sinabi ni Brad Ellie sa mga pastor na ninanakaw nila ang pera sa miyembro. Ay, ibalik mo. Brad, si Mr. Soriano nagpayaman sa reliyon.
Ay, hindi. Ay, hindi. Conclusion mo yun, Brad. Conclusion mo yun. Keep denying. You're conclusion mo yun. Conclusion nyo po yun. Hindi ko conclusion yun. Hindi, conclusion nyo po yun. May negosyo si Brad Eli. May negosyo. Si Roland Ocampo. Sino ang negosyo? 2015 ka lang na anim. Kaya wag mo akong sabihan na si Mr. Soriano maraming negosyo. Para nga po sa akin, para sa akin po, umama siya dahil may negosyo. Yung para sa iyo pala, yung para po pala sa iyo, umama siya dahil ninakaw sa miyembro, para sa religion po. Para naman, di ba ganun po yun sa inyo? Yung conclusion niyo po, di ba? Para ganun. Na si Mr. Soriano noon, eh kahit napambili na sasakyan, wala. Yes po, tama po yun. Ngayon, kung gipit ang gawain, ba't siya umaman? Yun ang tinatanong ko sa'yo. Tama po yun, may negosyo po kasi siya. Tapos siyempre, yung mga gawain kasi, nagtutulong-tulong yung kapatid. Kasi ang sabi sa Biblia, magtulong-tulong kayo ng mga pasanin. Naniniwala naman ako doon na may negosyo yun, si Bes. Kasi isa ako sa nagtrabaho doon na hindi ako pinasahuran. Brad. Yun, hiniwala naman po pala kayo. Alam mo ba yung mga member dyan na may nakakasira? Gumawa kami ng lumpia eh. Gumawa kami ng lumpia. Naghalo kami ng simento doon. Hindi kami pinasweldo. Naingit ako bro. Dapat pala, noon pa ako, dapat tumibay ka. Sa aral ng Diyos, hindi ka tumibay. Ay, Brad, sandali lang ha. Ay, wag husgahan na naman ang puso. Bakit hindi yata alam ito yung mga pinagdaanan ng mga manggagawa noon. Hinuhusgahan mo kami. Ano po yung husga po? Hindi mo laman, hindi, sinasabi mo ngayon? Ano sinasabi mo ngayon? Na kami nagsasabi na gano'n, nag-iisip ng gano'n, ng masama. Hindi. Ikaw lang wala kami sinabi. Wala ko na rin gano'n nagsamig na ako. Ikaw, alam mo, dalawang taon na itinuturo ni KDR sa inyo yung pag-ibig. It seems like hindi ata tumalab sa inyo. Hindi, Brad, ganito yon. Sabi dalawang ng sis, sabi ni sis, wala daw nasabi na ninakaw. Yun nga sinabi ni Brad Eli doon sa huli. Yun nga ang pinapaliw. Kasi sabi nyo kasi naniniwala ba akong sinabi. Naniniwala ba akong sinabi? Eh, ba't sinabi mo kayo nakaw? Kayo nga may sabi. Naniniwala ba ako sa sinabi ni Brad Eli? Oo, naniniwala ako sa sinabi ni Brad Eli. Na ano sinabi niya? Na mga pastor na nagmayaman, naninanakaw ang pera sa miyembro. Ayun. Naniniwala ko ni Brad Eli kaya nga lumayas ako. Kasi sabi ni Brad Eli, pag may nakita kayong isang mali, layas. Ako do. Edi, sa inyo, ang sa amin kasi wala akong nakitang mali. Wala. Kasi pinapalawa ko yung pag-iisip ko. Pinapalawa ko. Nandun ako sa... Ikaw na yung malawang nandun ako, nakaisipan. Nandun po ako sa ano, nandun po ako sa... sumusunod po ako sa kung saan yung mabuting gawa na gusto ng Diyos ipagawa. Dun po ako. Ganun na lang, kapatid, no? Agawin mo kami sa apoy ngayon. Sige, hindi ka naman sa explain mo. Sis, hindi po ako, wala pa akong karapatan mag-agaw sa apoy. Ang pinapaagaw kasi sa apoy, yung ano po, yung kapatid na isang panampalataya, itumiwalag na po kayo, hindi na po kayo kapatid. Bro, di mo na naiintindihan, kasi nagsasalita ka kanina, di mo na naiintindihan sinabi ni Bes, ni Brad Eli. Play mo nga ulit yung umpisa, yung kanina, yung una, bro. Pero naiintindihan ko yun kahit hindi mo na i-play. Pakinggan mo maigi ha. Sige, play ulit natin. Hindi, kahit hindi mo na i-play, naiintindihan ko yun. Di ba sinabi ni Brad Eli sa huli? Pakinggan mo uli. Di mo kasi pinakaintindihan eh. Di ba sabi ni Brad Eli sa huli? Mga pastor na ninanakaw ang pera sa miyembro. Pakinggan mo muna uli. Huwag ka muna magsalita. Pakinggan mo. Sige, play po natin bro. Mga mahabol, nagsasalakat as in naghahabol. Hindi, yung una. Yung isa. Ay, yung isang video. Ay, sabi ni Kristo, huwag kayong magtipon ng kayamanan. Kaya lahat ng pastor na mayaman, patutunayan ko, hindi sa Diyos. Diba? Pag di nyo pinakinggan yun, pinarinig yung sinabi doon na mga pastor na ano, na nananakaw ng pera sa miyembro. Anong nananakaw? Ang sabi ni Brad Eli, yung religion... Ituloy mo, Brad, ituloy mo. Yung religion, hindi instrumento na pagpapayaman ng ministro. Tama yun. Kaya ngayon nga ang tinututulan ni Bes noon pre, na dapat yun, ang isang bro. Ministro, ang isang mangaral ay hindi nagpapayaman. Ano tingin mo ngayon kay KDR ngayon? Kasi alam mo ngayon? Bro, nagpayaman sa religion. Mo payaman, bro, alam mo nagpayaman sa religion. Hindi nila tinupad yung mismong pinagsasabi nila noon. Bro, hindi mo maintindihan kasi sinabi ni Brad Eli, nagpayaman sa religion, ano, nagnanakaw ng pera sa miyembro.
Yumaman sarili yon. Eh, si masasabi mo ba nagyumaman si Kuya Daniel sa miyembro? Ay, masamang oh, pag-iisip niyan, bro. Regardless, bro, tanungin kita. Tama na po. Regardless yon, Brad. Kininaka o hindi, ang sabi ni Bes mismo, ang reliyon hindi instrumento ng pagpapayaman ng isang ministro. Kaya yan ang bawal ng Diyos kasi. Yun nga yung binagbabasa nyo kanina, di ba? Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Yan ang sinasabi ni ni pakahulugan ni Bes sa talatang yan. Dahil yan sinabi sa mga apostol niya, sa mga alagad, sa kanyang mga ngaral. Kaya ako itataas mo yung base niya, huwag kayong magdadala ng anumang supot ng salapi. Itinanggap niyo walang bayad, ibigay niyo ikaw walang bayad. Oh, ano ibig sabihin? Kaya wag kayong magpapayaman, kaya yun ang interpretation mismo ni Bes. Huwag kayong magpapayaman, hindi yung reliyon, hindi instrumento ng pagpapayaman yan, pagkamal ng pera o pagpapayaman. Dahil ang lingkod na Diyos hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sabi. And tanong, kaya ngayon ang tinututulan namin, ang tanong, bro, Brad, ano ba tingin mo kay KDR ngayon? Mayaman ba o hindi? Mayaman niya sa kanyang negosyo pero hindi ininakaw sa pera sa miyembro. Oh, hindi mali pa. Kasi sinasabi kasi, hindi lalabas nga, mali nga, hindi nga nila ginawa yung pinasabi nila doon. Kasi alam mo kasi, may miyembro kasi mayaman na eh. May miyembro kasi mayaman na sa iglesia, may miyembro kasi mayaman sa iglesia. Yung mga ngaral, Brad, yung pinag-usapan natin, yung mga ngaral. Ay, bakit mo sabi mga ngaral lang? Basta po. Eh, yung sinasabi ko ni Brad Eli. Si Brad Eli nga mismo nagsabi. Brad Eli nga po may sabi. Yung reliyon, hindi instrumento na pagpapayaman ng ministro. Hello, brother. Basta ako, iisa lang alam ko. Dati akong bulag, hindi na ako papabulag ulit. Hello, brother. Oh, okay lang yun, bro, yan? Kasi may pag-uukom naman po na mangyayari. Umusgahan tayo ng sa ating mga gawa. O, kitakit. Nasa decision mo po yun, may kalayaan ka po. Hello, bro. Kaya ka, bro. Kaya ka, bro. Isa-isa lang, guys. Magpatuloy po kayo. Magpatuloy po kayo. I respect your decisions no regarding din sa issue na yan. Kasi the fact na tinanggap mo na mayaman nga si KDR, so lumalabas talaga na hindi nila ginawa yung sinabi ni Bes noon. Yung pinapangaral niya na yung relihiyon daw dapat ang ministro hindi instrumento ng pagpapayaman. Binibigyan niyo po kasi bro sa yung kanilang kaya nga regardless wala akong pakialam kung tanggapin mo o hindi. Ang point dito, the fact na tinanggap mo na mayaman nga si KDR ngayon, yumaman si KDR ngayon at mayaman, kinain nila yung sinabi nila noon 20 years ago na dapat ang relihiyon hindi instrumento ng pagpapayaman ng ministro. Yumaman sila after 20 years. So, ano ibig sabihin? Scam yung sinabi nila noon. Dahil sila mismo, hindi nila ginawa yung kanilang sinabi noon. Na dapat ang ministro hindi nagpapayaman. Tama yung sinabi ni Bes. Ito, guys, wait lang. So, wala naman tayong nakitang ninakaw, di ba? Wala. Pero nagtayo ng business like yung Wish, yung Daniels. Eh, sino bang customer nun? Captive market nun? Mga kapatid. It's the same as yung pinagkakitaan mo yung mga kapatid. Kinakalakal lang mga miyembro. Oo. Target. Yun yun eh. Yun ang punto dyan eh. Ang pinakakalakal yung miyembro. Nagpayaman sa relihiyon. Yung naman sinabing ninakaw. Nagpayaman sa relihiyon. Ibig sabihin, ang mga ginamit para sila yumaman, yung mga miyembro, ginawa nga kaming alipin dyan eh. Yung maraming klase ng pagnanakaw eh. Walang bayan. Ano po ba yung pagnanakaw? I-define niyo yung pagnanakaw. Kumuha ng hindi alam. Kinukuha. Ang pagnanakaw po kasi parang kinukuha niyo po ng walang, parang hindi alam. Nang hindi ka, wala kang awareness. Ganon, no? Pero kung halimbawa kagustuhan naman ng kapatid na bumili para makatulong sa mga gawain, hindi po pagnanakaw yun. Eh, yung patarget, bro. Yung patarget. Oh, tama, yun. Oh, di ba? Patarget. May comment dito, bakit kailangan bayaran ng mga kapatid ang Wish tickets? Tama. Subukan nilang magpa-Wish concert na hindi target ng biyente. Bro, ganito po yun. Ganito po kasi yun. Kailangan, di ba kailangan pabayaran ng mga Wish ticket parang ganun?
Depende po 'yun sa kapatid na magkumbawa tutulong ka. Yung tulong kasi na magagawa mo, iniadadaan pa rin po 'yun sa mga mabubuting gawa, pagkagaya ng mga ulila. Doon po rin napupunta sa mabuting gawain po 'yun. Ah, 'yan ang ano diyan, mga palito. Pero bro, ang pinakapunto po doon. Ang pinakapunto po doon, ikaw na miyembro na gumawa ng mabuti na ginawa mo. Maiipon sa langit 'yon, mabuting gawa mo 'yon. Himbawa ko 'yun masama man ang ginawa ni Bes, ni Kuya Daniel, edi hatulan siya ng Diyos. Ikaw ba miyembro na gumawa ng mabuti na alam mo mabuti? Hatulan ka ba doon sa ginawa mo? Ginagawa ng mag-uncle na 'yan. Hindi bro, hindi ka hatulan ng Diyos sa gawa mo mabuti. Limbawa, yung ginawa mong tulong para doon, ginagawa naman para doon sa mga school na wala nang kailangan magpaaral, na walang pang-paaral, maglibreng mga lahat ng mga gawain mabuti. Pag-iipon yung lahat. Okay na, gets na po namin. Ang ating kapatid na Daniel ba nangangaral ngayon sa labas? Yun, nangangaral. Sa pamamagitan ni Kuya Daniel, ni Badeli? Hindi, teka. Nung namatay ba si Judas, kailangan ba ng kapalit? Humanap ba sila ng kapalit para doon sa pagka-apostol? Humanap? Oh, ngayon ay patay na si Brad Eli. Sino gaganap ng pagka-ebangelista? O ganito, Brad. Ibig mo ba sabihin yung pangangaral ba ay pamamagitan sa pamamagitan ng salita ayon sa Biblia? Yun lang ba pangangaral? Teka, ito ha. Hindi, ang tanong ko po sa iyo, yung pangangaral lang ay sa pamamagitan ng salita. Tama po ba? Magkaiwala po dapat kung hindi sa salita. Hindi bro, ang tanong ko po sa iyo, ang pangangaral lang po ba? Kasi marami po kaming nahihikayat ngayon sa mabubuting gawa. Pangangaral din po yun. Mabubuting gawa, mabubuting gawa. Okay, pangangaral din po yun. Yan ang interpretation. Ito ha. Uy, Brad. Sa Biblia, magkaiwala yung pangangaral at pagtulong sa kapwa. Hindi mo ba alam yan? Yung sabi ni Apostol Pedro, mananatili kami sa pangangaral at pananalangin. Yes po, ang tatanong ko nga po bro, yung pangangaral po ba o yung sa pagsasalita ay pamamagitan lang po ba ng bibig? Ayon sa Biblia, yung pangangaral lang po ba ay sa pamamagitan ng bibig? Ay, yan ang ano ng mga apostol eh. Binabago nyo, ginagawa nyo. Oh. Ito na babasa ko sa Biblia na sa pamamagitan ng salita ng kabuhayan na nakakapangaral ka. Iba-iba ang kalok. May apostol, may propeta, may evangelista, may pagtulong, may administrasyon. Sampu yan eh. Ang ebanghelista, walang gumaganap ngayon. Walang gumaganap ng ebanghelista ngayon. Namatay na si Brad Eli. Ginagawa ba niya ano yun ni kapatid na Daniel? Hindi. Yan nga ang battle cry ko eh. Ano nang libangan niya ngayon? Isang kapatid naghahanap ng ano. Ang libangan ni kapatid na Daniel ngayon, naging sikat siya, naging nalibang siya sa yan, manibela, yung mga ganyan. Gawain ba ni kapatid na Elian? Evangelista ba yan? Overall blogger na po siya ngayon. Overall blogger ba yun? Or overall eh, inaano niyo yung ano yung pamamaraan nyo eh. Pero ang pamamaraan ng Biblia, hiwalay ang pangangaral at sa pagtulong sa kapwa. Ano yun yung mga kaloob ng ano? Hiwa-hiwalay yan. Apostol, propeta, ebanghelista, pagtulong, may pag, ano ng wika. Hiwa-hiwalay yan. Lalabas mo. Huwag mong isa't pa isama yung, ano eh, kitang-kita mong hindi nangangaral sa labas si kapatid na Daniel. Pamamaraan nyo yung ginagawa nyo, hindi pamamaraan ng Biblia. Sabi ni Apostol Pedro, mananatili kami sa pangangaral at sa pananalangin. Kayo sa dulang kayo. Ayun lang mo sabi ko, kung di matanggap yan, wala na akong magagawa sa iyo. Ayan, brother, ang ganda ng sinabi ng kapatid. Oh, yung sinasabi mo, basahin mo, na yung aral eh sa pamamagitan ng gawa. Sinabi,
Sinabi na ba dyan na tigil na pangangaral sa pagsasalita? Umiiwas po yan, si kapatid na Daniel. Hindi ko alam kung bakit. Kaya nga po eh, etong babasahin niya yung pangangaral sa pamamagitan ng gawa. Mababasa mali po yan, pagtulong yan. Kaya yan nga, yun sa gip ng ang pagtulong. Tanong, iba ang ibang ilista, iba apostol, tanong, ha, iba tapos propeta. Ba? Tapos ba ang pangangaral sa pagsasalita? Dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti? Sige, tanong ko din sa kapatid. Yung mga kapatid, tama ang ginagawa nyo. Tumulong kayo, tulong-tulong sa paggawa. Pero ang mga ngaral, iba ang pwesto niyan. Namatay na si kapatid na Deli. Kailangan may kapalit yan. Eh hindi naman ginagampanan ni kapatid ni Daniel. Alam niya sa puso niya. Hindi ko alam kung bakit. Tama po kayo doon, Brad, na may function talaga yung ngaral. Tama po yung sinabi niyo. Eh kasi ano na lang ho yan, action po. Kaya nga libang na libang si ano eh, sikat siya sa ano eh. Tagumpay siya sa ano, sa entertainment, walang tutol. Tagumpay siya, magaling siya sa mga ano administration, tawag yan. Yo, isa pa rin yung gift na yon, administration. Yan ho yung kanyang... Ilista, walang gumaganap ngayon, patay na. Yan ho yung kanyang forte, ano kapatid, yung ano... entertainment industry. Yan ho yung kanya. Sinabi ko nung nakaraan na ano ko diyan eh. Yan ang kanyang linya, yung ano, siya ay sumikat sa ano sa entertainment industry, sa ano tawag diyan, sa pagbabalita, sa television, pero sa pangangaral eh ginusto ko ba ika ito? Si ano po eh, siya ang Israel naghihintay na sa atin. Ang mga doktrina natin, wala sa ayos, pinahirap. Sabi ng ano, wag na kayong magtanong. Nagtatanong pa kayo sa mga restaurant, kung yan ay ano. Sabi nga ng Diyos, wag na kayong magtanong. Ngayon, kung medyo ano ka, alanganin ka ba, di ba pagdasal mo, Panginoong Isus, linisin niyo po ito. Pero sabi na, ng Diyos, wag na kayong magtanong. Sila, eh. Sabi, wag na magtanong. Eh, sila naman ito, tanong ng tanong. Baliktad. Tapos ako masaya. Akala ko po kanina bababalik ako sa MCGI. So, hindi pala. Ano na, ano tong kapatid? Piloso po yung mga sagot? De, actually po, naiintindihan ko siya eh. Naturoan po kasi siya ganyan din tayo dati. Kasi ganyan din po tayo dati. Nag-iisip na po yan. Lalo na narinig niyo yung sinabi ni Bes about pagpapayaman. Hindi, pwede na niya i-accept yan directly. Pero at the back of his mind, may something na yun. Ano linaw-linaw na sabi ni Bes eh, huwag mong papayaman eh. Linaw-linaw nun eh. Exactly. Kaya mo bang ano yun? Wala ka namang kailangan interpret doon. Dalawang video na nga yung nilabas natin. Tsaka hindi ayaw niya na ayaw nila. Yung mga old days na ang pangalan ni Mr. Soriano ay malapit na. 10 taon na lang. Totoo naman talaga yun na hindi talaga nagpayaman din si Bes na mga time na yan dahil naniniwala si Bes na hindi natatagal ang mundo, di ba? Lagi nga tayo tinatakot nun na huwag na mag-aral, di ba? Mag-focus na lang sa gawa, hindi natatagal ang mundo. Paano naman po kasi hindi mang propeta si kapatid na dyan niya at kapatid na Eli. Ibang ilista po yan. Kaya kung pakikialaman niya yung sa palagay nyo po, bro, mga brother, sa palagay nyo po, yung mga conclusion nyo ngayon, pagdating sa paghukom, pag minamalian kayo ng Diyos, magagamit nyo po yan. Mas maganda siguro, gumawa kayo ng mabuti. Nagawa na po kami na mabuti, ah. Walang question po yan. Bro, gano'n ko naman nakakasigurado, bro, yung Diyos, bro, gano'n ko naman nakakasigurado na yung Diyos ng MCGI mo, eh siya yung maghuhukom. Yung? Yung Diyos nyo sa MCGI, gano'n ka kasigurado na yun yung maghuhukom? Di ba po yung lahat po ng tao ang maghuhukom is ay ang Diyos? Sino Diyos? Sino Diyos? Tanong ko sa'yo, maraming Diyos. Sino Diyos? Sino Diyos, bro? Bro, di ba? Tama na, bro. Sino Diyos? Hindi, siyempre yung Diyos nang gumawa ng langit at lupa, wala naman iba. Hindi, maraming Diyos eh. Diyos ng Muslim, iba-iba eh. Oh, eh, ang sinasabi ko, bro. So, sino Diyos? Sabi ko, bro, Diyos na gumawa ng langit at lupa. Si Allah. Siya yung gumawa ng langit at lupa, si Allah. Oo, sino Diyos doon?
Iba rin ang Diyos pero na Hinduism, sino? Oh, pero sa palagay mo, sino yung Diyos na maghukom? Hindi, yung nga tinatanong ko kasi ayaw, ako, ayaw, 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 ang Diyos na maghukom, ang Diyos na maghukom, bro, yung gumawa ng langit at lupa. Sinagot na kita. Sino nga Diyos? Sino nga Diyos? Ayaw, ayaw, langit at lupa. Oh, yung gumawa ng langit at lupa. Sino nga, Diyos ba ng, ano, Muslim? Diyos o Diyos ng MCGI? O ng Diyos ng lahat ng sangkatauhan. Diyos ng lahat ng kasangkatauhan, ang tao lang ang mali ng paniniwala. Hindi, iba-iba nga. Alam mo, bro. Iba-iba nga ng Diyos. Kaya nga, gano'ng kakasigurado na yung Diyos ng kasangkatauhan na sinasabi mo ay Diyos nyo. Magkakaiba nga kayo ng Diyos eh. Eh siyempre, kaya nakasiguro kami dahil sa aral, yung mabuti, yun yung sa Diyos, ang masama sa, yung masama sa demonyo. Tama, di ba? Dalawa lang umiiral. O hindi, lahat naman ng reloy, ganyan sinasabi. Oh, ay makikita mo sa gawa. Sabi kasi sa Juan 3:17 o sa 18 na huwag kayong mga ibig sa mga salita kundi sa gawa. 'Di ba? O kaya nga, o sige, sabihin na natin gawa. O sabi ni Bestie, gumagawa kayo ng mabuti? Huwag magpayaman yung mga ministro. O sabi, o sabi mo na sa gawa, huwag magpayaman daw yung mga ministro. O hindi yung maman yun sa negosyo. Pero hindi yan yung maman sa ninakaw na sa miyembro kasi may mga mayayaman na miyembro eh sa panahon ng Panginoong Hesukristo eh. Oh, regardless kung ninakaw o hindi. O sabi mo nang hindi ninakaw. Sabi ni Bisto kanina. Hindi, ang ibang premise yung kay Bisto. Hindi instrumento ng pagpapayaman ng ministro. Ito, Brad. Ito, Brad. Papaliwanag ko sa iyo, ha. Naniniwala ka ba doon sa sinabi ni Bisto? Ang premise doon ni Bisto. Hindi ka sumasapalataya kay Bisto. Ang premise doon ni Bisto. Hindi ka naniniwala kay Bisto, eh. Ang premise doon ni Bisto doon, yung mga yung nagyaman sa miyembro. Ninakaw sa miyembro. Walang sinabing nagninakaw doon. Pakinggan niya natin ulit, Brad, ano? Ang kulit doon eh. Sabi ni Mr. Soriano. Anong ninakaw dyan? Sige nga. Nagyaman sa, yumaman sa relihiyon. Ibig sabihin. Hindi, pakinggan na natin, bro, kung may ano, kung may ninakaw ba doon. Tingnan na natin kung ninakaw. Sige. Tuloy nyo, ah. Huwag nyo patulin. Sige, tuloy nyo. Oh, sige. Patulin na. Malay natin si Pablo na may sabaysak. Sayang oras. Huwag na ba? Malay natin na si Pablo namatay pala na may alagang elepante, hindi pala donkey. Oh, eh. Ano bang masama magkaroon siya ng elepante? Walang masama doon. Itong kapatid, eh sinasabi niya hindi nagnakaw. Eh paano mo nasabing walang ninakaw si Mr. Soriano? Sige nga. Alam mo, yun nakalagay paano sa paano mo nasabi na may ninakaw si Sir Sibre Deli? Oh, binabalik mo lang sa akin yung tanong. Ayun. Hindi, ganun lang naman, Brad. Gusto mo, ikaw lang yung kapaliwanag. Ganito, may paliwanag ako dyan. Ito, may paliwanag ako dyan. Ako, I may consider na it's a form of pagnanakaw o corruption yung ginawa nila. Bakit? Alam mo, sa gobyerno, bro, sa gobyerno, usapan, kung ikaw ay government official at meron kang unexplained wealth, ano, na hindi mo maipaliwanag sa mga sa publiko, that's considered a corruption. Tama. Criminal case yan. Hindi, conclusion pwede, mo yan, bro. Administrative case yan, pwede kang kasuhan dyan. Conclusion mo yan, pero wala naman kinakasuhan ng ganun sila kasi sa kanila illegal. Anong meron yung illegal nga yun eh? Kasi nga, Akita nga, may kaso ba ng legal? Pag ka, makinig ka muna, bro, ha? Ganito, ha? Hindi mo naman kasi po pwede sabihin na hindi naman it doesn't follow na pera na ninakaw, eh kinuha mo personal yung pera or parang yung bangko ninakaw mo, ganon. Pwede kasi maging form of corruption yung mga unexplained wealth. Let's say, meron kang nangumisyon ka, ano? Nangumisyon ka sa isang kontratista, na isang kang government official, bawal yun. It's a form of corruption. Consider as pagnanakaw yun sa kaban ng yaman, dishonesty yun at nagfo-fold yun sa pagnanakaw sa kaban ng yaman ng publiko ng bayan. Ngayon sa in terms of ano sa MCGI, lalo na nagpo-promote kayo ng kabanalan, 'di ba? Mabuti, supposed to be dapat
ang MCGI ang nagpo-promote ng ano, ng accountability and transparency. Kung mas kung transparent ang government, dapat mas transparent ang bayan ng Diyos. Kasi dapat kayo maging uliran, di ba? Ng mga nagsisisampalataya, sabi ni Pablo kay Timoteo eh. Oh, eh tanong, yung mga investment ni Brad Eli o ni KDR ngayon, yung kanilang mga negosyo na ipinagtatayo, yung mga property nila, naglabas man sila ng kanilang SALEN, yung statement and asset and liabilities nila sa kapatiran, naglabas man lang ba sila ng financial statement kung paano nila na-acquired yung mga property na yan? Yung mga property na nabili nila from Brazil to hanggang sa Pilipinas? Yung KDRAC na itinayo ni KDR, meron ba siyang paliwanag kung saan niya kinuha yung pera na yan? Hindi mo pala narinig ang paliwanag nila, bro? Ano? Anong paliwanag? Sige. Hindi mo pala narinig yung paliwanag nila? Hindi ba yung nasa... Di ba yung itayo nila sa Brazil, ipagtutulong-tulungan ng mga kapatid yun na makapagawa? Kasi yung iglesia sa kapatiran yun, ang mamamayari yun, kapatid eh. 3/4 ng kapatid, pagmamayari yun. Hindi naman sila yun. Okay, granting. Narinig ko yan eh, sinasabi mo, di ba, na yun daw property. Actually, narinig sinasabi mo 3/4 na yan, hindi yan yun sa Brazil. Yung property lahat yan dito po, sa lahat ng property po ng iglesia, dito. Bro, patigyan mo ako. Oh. Lahat ng property na sa iglesia, kapatiran po nagmamayari niyan, wala po nagmamayari si Brad Eli yan. Okay, granting. Okay, granting. Totoo yung sinasabi mo. Totoo yung sinasabi ni Bes. Tanong ko sa'yo, meron ka ba may papakitang property o pag-aari na naiwan si Bes na nakapangalan sa MCGI? Basika, ng ano? May ano? Ulitin ko. Sabi mo, yung property, di ba, pagmamay-ari ng MCGI, di ba? Yes. O, nakapatira 3/4. O, tanong ko sa'yo, may papakita ka man lang ba na property o pag-aari o negosyo na naiwan si Bes na nakapangalan sa MCGI? O, syempre, wala sa akin, hindi ko hawak yun. Nakahawak yun sa mga sa mga manggagawa na sa may taas. Ay, kuya, Daniel, kung gusto mo, alam na ako ang hawak, ay membro lang ako. Eh, gusto mo, pumunta kay Bes. Nakasulat yun, di ba? Nasa batas yun, nasa exchange commission po yun. Nasa batas yun. Ay, may maraming kami kapatid na mga husgado eh. Gusto mo, doon ka magtanong. Oh, ganito bro. Kaya lang tinatanong kasi alam ko na wala kang may papakita. So pinapakita ko lang sa iyo, nakalagang sa akin. Alam ko naman natin sa akin na wala pala akong may papakita na alam mo. Oh, gusto ko lang marinig kasi ng mga listeners, hindi lang naman ikaw kausap ko eh. Bakit? Ganito kasi yan, bro. Ang totoo, wala naman talaga maipapakita kahit sino diyan sa MCGI na mayroong property o negosyo na nakapangalan sa MCGI. Bakit? Eh, katunayan yan, ano, katunayan na walang maipakita. Noon pa, simula nung nagpunta si Bes sa Brazil o yung nandito pa siya sa Pilipinas, wala siyang ipinapakita sa kapatiran. Yung yan sinasabi ko kanina. Saglit lang muna, di pa tapusin muna ako. Yung yan sinasabi ko kanina na kung yung government ay nagpo-promote no, ng transparency and accountability no sa mga government official, dapat ang MCGI, considering na ikaw yung bayan ng Diyos, ano, dapat ikaw mas sa yung dapat makitaan yon, yung transparency and accountability. O ang tanong, bakit walang mailabas, may pinakita ba si Bes na mga property o pag-aari na yan ay nailipat officially sa MCGI o sa kapatiran? Eh, until now, si KDR, kino-question natin yan, ano, na yung bang mga property na naiwan ni Bes, kanino ba yan? Sa kapatiran ba yan? Sa MCJ ba yan? O hindi? Brad, o, yung KDR Group of Company sa MCJI ba yan? Yo. Nakalagay sa open letter yan eh. Oh, yung ano, sa MCGI ano ba yung KDR Group of Company? Or yung KDR, personal business nila? Yung hindi, sinasabi mo kasi pang-may-ari ng ano ng iglesia. Di ba po? Di ba yung sinasabi niyo kanina? O pang-may-ari ng iglesia. Eh, di ba lahat?
Bakit mo saan sabihin na ililipat sa iglesia? Isa sa iglesia naman nakapangalan. Bakit umalis ba yung iglesia? Brother, bakit ililipat sa iglesia? May question ako sa'yo. At saka, sabihin mo na yung pagmay-ari ni Brad Eli, sa iglesia ba yun? Bakit ibibigay ni Brad Eli na sa iglesia hindi naman sa kanya? Ito, may question ako sa'yo. Kukurutin ko na singit ko. May question ako sa'yo, brother. Wala ka rin maipakita ang titulo na nakapangalan sa MCGI. Kung kami ba makapagpapakita ng mga titulo, paniniwalaan mo? Ay, hindi. Siyempre, hindi naman kayo kapatid. Siyempre, maninira na kayo eh. Kaliban na lang. Maninira na kayo, Brad eh. Hindi kami, siyempre hindi kita paniniwalaan. Ang paniniwalaan ko kasi, siyempre yung nagsasalita nangangaral lang mabuti sa Biblia, eh kayo hindi naman kayo nangangaral lang mabuti. Hindi, wala naman tayong usapan. Wala naman kayo, oo. Eh bakit kayo naman ba paniniwalaan? Eh, malay mo, piki pala yan. Kasi ngayon pa nga lang, yung anak, pinipiki nyo na eh. Ibibigay ko nga sa iyo yung mga TCT number eh. Hindi, piki nga yung anak na sinasabi nyo, paninira nga yan eh. Brad, yan to. Brad, hello, Brad. Yung mga CTC numbers, pwede mong i-request yan. Kahit sino pwede mag-request yan. Doon sa hindi, Register of Deeds online. Hindi. Kasi sa ako, nananampalataya ako. Halimbawa, kung masama man ang ginawa ng mga ngaral, eh, mabuti ako. Kasama ba ako sa mga ngaral? Mabuting ginawa ako? Hindi, Brad. Kung, wala naman kami sinasabi. Kung masama ang tingin nyo sa mga ngaral. Itong mga titulo na to ay galing sa masama. Ang pinopoint out lang namin dito, itong mga titulo na to na sinasabi namin na supposed to be dapat alam ko po yun. Sa iglesia po yun. Sa iglesia po yan. Nakapangalan po yan. Sinabi na yan ni Best. Papakita nga kami sa inyo ng dokumento. Hindi, eh, kahit ipakita nyo po kasi, hindi po ako yung paniniwalaan kasi nasa hindi, labas hindi na po kayo ng iglesia. Kukunin mo nga sa Register of Deeds eh. Kebes nga, hindi na nga naniwala yun. Nagsasalita na nga si Bes, di pa naman naniwala eh. Papakita ka pa ng titulo, wala yun. Paglabas ka ng ebidensya. Budi ang gagamitin nyo, budi. May paghukom. Brother, may paghukom, Brad. Mag-ano kayo, gumawa kayo ng mabuti. Brother, eto na lang. Akin ito ha. Wala mabuti yung sugo mo nga, yung pininiwalaan mo si Bis, hindi nga gumawa ng mabuti, kinain nga niya yung mga pinagsasabi niya noon. Eh, conclusion mo yun, bro. Conclusion hindi, mo yun. Anong conclusion? Hindi ka, eh. Hindi ka Diyos na para nga, eh. Ikaw ba, Diyos ka ba conclusion. Na parhatulan mo si Badeli? Diyos ka, humatol ka ng matuwid ng paghatol, sabi sa Biblia. Hindi ka humatol, bro. Nakitang-kita naman kung ano ba hindi, nangyari. Hindi, wag ka humatol. Hatol yan sa'yo. Hatol, mayroon Diyos na... Conclusion yun. Conclusion ko yun. Ayun, conclusion mo ngayon. Yun yung sabi ko, conclusion yun. Conclusion mo yun. Yung bang pinalakol, paninira ba yun? Yung pinalakol, paninira yun, bro? Yung pinalakol na kapatid sa kapatid, paninira ba yun, brother? Alin yun? Yung pinalakol sa kapatid? Na oh, sa loob ng ano, convention. Tama yun, kasi may sira ulo yung kapatid eh. Oh, yun nga. Isa po yung paninira, totoo po yun. Anong totoo po yun? Natin na hindi matapos-tapos pag-ibig. Habang pag-ibig ng pag-ibig, namamalakol naman. Dapat mawala yun. Brad, sa lahat ba ng iglesia, walang... Brad, kapatid mo yun eh. Kapatid mo yun, sasabihin mo na si Raulo. Ano ka ba naman? Diba? Isa pinuputahan nyo. Ano yan diba? Kasi? Ibig sabihin, hindi tanong ko sa'yo, sis. Ang tanong ko sa iyo, yung pangaral na pag-ibig kasi ang tanong, ang tanong ko sa iyo. Sige po, magtanong. Ang tanong ko sa iyo, sis. Pag sinabi bang kaanib lahat kapatid? Hindi. Okay, nasagot ko na. May mga kaanib na hindi kapatid. Sino ba yung kapatid na sinasabi? Ang tanong ko sa iyo, ibig sabihin, kung kaanib ba 'yon? Nagtanong kayo sa akin. Tanong ko, yung kapatid na sabi mo kaanib ko, kapatid ko ba 'yon? Pagbigyan mo na sis. Bro, pagbigyan mo sis. Sige, may tatanong daw siya. Sige, sis. Ako naman po magtatanong, sinagot ko po nang maayos ano. Ang tanong ko naman po sa inyo, paano niyo nalaman na hindi tunay na kapatid? Sagutin niyo po. Pag hindi tunay na kapatid, hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ayon sa Biblia. Pero hindi ba sinabi mo may sira ulo? Hindi ba sinabi mo? Palagay mo ba gusto niya 'yung ginawa niya? Sagutin mo. Yung may ganun. Kung alam mo kung matinong pag-iisip niya, hindi niya gagawin 'yan. Alam mo kung matinong pag-iisip niya, hindi niya gagawin 'yan. Ay bumubulong na espiritu, palakulin mo 'yan. Masamang espiritu nga eh. Oh, di ba may mga sa loob ng
Kung nasa, di ba nasa, kung sabi nasa loob ng isang ano eh, may bumubulong dun sa pumatay. Eh, ibig sabihin hindi yung kapatid. Pag-ibig tayo ng pag-ibig eh, hindi naman nakikita hindi yung pag-ibig. Hindi ganito kasi ano, sabihin mo na kapatid. Conclusion mo lang yun, hindi kapatid. Ikaw lang nagsasabi, hindi mo naman nakita yung laman ng puso ng tao. Ang gusto mo nakakita. Come tama. On. Tama. Oh, yung conclusion mo lang yun, na hindi yung tama. Tunay na kapatid. Pero, tanong ko sa iyo, makikita mo ba na ang kapatid ko sa ang kung kapatid ba eh makikita mo ba sabi ng Panginoon Jesucristo gumagawa ba ng kalooban ng Diyos yun o hindi eh sabi mo nga may sira ulo eh o di hindi yung kapatid eh bakit mo pagbibintangan agad na hindi kapatid di eh, meron nga sira ulo o di kasi kaya maraming ano so, bakit halimbawa, maraming siya halimbawa kung matino man siya no hindi ibig sabihin ang matino man siya ang punto ko doon ikaw ang nagsasabi na ikaw na nagsasabi na may sira ulo. Ibig sabihin, eh bakit wala yun sa sarili. Yun? Wala hindi. Yun sa sarili. Bakit mo ngayon pagbibintangan na siya, eh ano, hindi kapatid? Mali ka. Ang sinasabi ko, hindi lahat ng sa iglesia ay kapatid. May gumawa man ng ganun, hindi yung kapatid. Kaanib yun. Sa'yo, kapatid, bakit libo-libo ang lumalayas, nasisipa ay, hindi, sa iglesia? Conclusion mo lang yun. Alam mo yung libo-libo kasi ayaw nila ng ano ayaw nila ng masaway sa aral ni Kristo. Kaya na lang ng ano pag-aabuloy kisod sila eh parang kayo kisod kayo sa abuloy. Yung nagsabi, so ang pag ibig sabihin pag may sira ulo wala sa sarili. Yes. Oh, di ba? Oh, eh ngayon bakit mo ngayon pagbibintangan na yun ay hindi tunay na kapatid? Hinatulan na niya na hindi yun tunay na kapatid. Hinatulan mo na. Alam mo ba meron tiraan ng ulo dyan sa loob ng hello. MCGI? Pwede ko makapagsalita? Pwede ko makapagsalita? Alam mo ba mayroon na nasiraan ng ulo dyan sa MCGI? Pwede ko magsalita? Pwede ko magsalita? Alam mo ba yon? Ay, wala. Labas ako dyan. Hindi naman yun ang pinag-uusapan natin yung aral. May ibig akong ipunto sa'yo. Pagka isang tao nasisiraan ng ulo, wala yung sa sarili. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Oh, tama. Kapatid pa rin yun. Ha? Kapatid pa rin na wala lang sa sarili dahil sa gutom. Oh. Ganito yun, Brad. Nawala ka rin sa intindihan. Hindi mo ako na, hindi mo rin siya naintindihan. Ang pinag-uusapan dito, sa ang tanong ko kanina, ibig ba sabihin pagkaanib kapatid? Hindi naman yan ang pinupunto natin kanina. Ay, hindi naman yan ang pinupunto. Hindi naman yan ang pinupunto ko rin. Brad, sinagot ka na namin ah. Di ba nga sagot ko hindi? Oh, yun nga. Pero kasi ang pinupo, iba naman ang malalaman kung sino ang tunay at hindi. Nakapatid. Yun nga yung punto ko. Ang sagot ko doon sa tinatabi mo sis, ang sagot ko doon sa sinasabi mo, malalaman mo hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. 'Di ba? Tanong, matino ba isip niyan o hindi? Tama po yung sagot niyo. Alin? Tanungin natin sa Biblia, si ano kalooban ng Diyos? Tanungin natin ha. Ano ba kalooban ng Diyos mula sa Biblia? Brad, pakibukas mo kasi ano nga po. Kabanalan, 4-3 ng 4-3 ng ano, ng Tesalonika. Tulungan na kita, Brad, ah. Tulungan na kita. Yung sumusunod sa utos, tama mali? Tama 'yun. Tama mali po. Tama 'yun. Is ano sa ano yung utos na pinakita kanina? Aling utos? Ulit, paki ano nga po ulit? Ano po 'yan? Aling utos ko ng pera sa lupa. Ng kaya yun. Sa lupa. Tama 'yun. Tama 'yun. Sis, tama 'yun. Mali lang ang conclusion tama mo. Tama po 'yun. Mali lang ang conclusion nyo. Masama lang ang conclusion nyo. Tama yung Biblia. Tama yung conclusion nyo. Mali ang conclusion nyo. O, yun. Mali ang conclusion nyo. Alam mo, ikaw lang may karapatan mo gano. Eh, kasi sabi sa Biblia. Kasi alam mo. Sa sinasabi niya, sa kanya yung tama yung conclusion. Lahat ang apostol nakamali ng conclusion kasi namatay na mahirap. Pati si Bes mali din. Si Bes mali din sa kanya. Mali ang conclusion nyo. Mas marami pa rin kami nasa panig ng... Si Pedro, Brad, si ganito na lang. Mali ang conclusion nila kasi namatay silang mahirap. Hindi po tayo matatapos, no? Ganito na lang. Susunod na lang po naman ulit sa inyo, sis. Sis, ay Brad, ganito po ah. Okay, dito si Brad. Kasi para kang babae, sa pananampalataya. Ganito po ah. Sabihin ko sa inyo. Lahat po ba ng gumagawa ng mabuti ay kapatid? Tanungin po kita. Ngayon po, kasi mukhang kami lahat, puro masama ginawa namin eh. Lahat po ba ng gumagawa ng mabuti ay kapatid? Basta lahat ng gumagawa ng mabuti na kalooban ng Diyos. Kapatid po yun. Basta kapatid po gumagawa ng mabuti na sa kalooban ng kapatid yun. E paano hindi nabautismuhan?
Nang? Nyo. MC Jai, hindi na lublub dyan. Hindi na bautismuhan. Hindi na bautismuhan. Paano yun? Sabi kasi, sa mga tagalabas, Diyos ang ahatol nun. Kung ang liwawa, di man siya naanib sa iglesia. Pero hindi, tinanong kita kanina. Sabi ko sa'yo, lahat po ba ng gumagawa ng mabuti ay kapatid? Anong sagot mo? Lahat ng gumagawa ng mabuti, sabi mo kapatid. Ay, di lahat po ba ng gumagawa lang ng mabuti ay kapatid? Anong sagot mo kanina? Pagod na nga po ako, naglilinis ako. Kasi na nasa isip po kasi muna si salita saglit lang. Nasa isip po kasi sa loob ng iglesia. Oh. Bigla tinatag. Sabi nga, sabi ko nga po sa example kami eh, halimbawa kami, paano niyo po nalaman na hindi kami gumagawa ng mabuti? Halimbawa, sabi ko ako na lang, hindi ko na po sila sasama. Paano mo nalaman na hindi ako gumagawa ng mabuti? Paano niyo po nalaman? Sagutin niyo po. Hindi niyo kilala. Opo, bawa. Kung sabihin natin na hindi ka gumagawa, kasi yung gumagawa talaga ng kalooban ng Diyos, nasa loob yun ng bahay ng Diyos. Sabi kasi doon, sabihin nga po, pag wala kami sa labas, hindi kami gumagawa ng mabuti. Ganun po ay, ba? Siyempre, pag nasa labas, kayo na alam mo yung... Hindi ko kayo dyan. Ito yun. Kayo na nasa labas, na galing na sa loob, na alam na yung aral, hato lang kayo nun kasi alam nyo na yung aral eh. Pero yung nasa, yung hindi pa alam na, yung mga nasa loob na hindi pa nakapasok sa iglesia, na hindi pa alam ang aral, mas may matatawarin pa ng Diyos yun kasi hindi pa nakaano ng aral yun. Hebreo, size 4 hanggang size. Eh, iba-iba kasi yung aral na pinapalabas. Sagot lang ako. Brother, sagot lang ako. Paano mo naman nalaman na kayo talaga ang iglesia na dapat aniban? Kami yung kayo may iglesia eh, kasi pre, kami yung nakasumusunod sa salita ng Diyos. Alam nga naman yung conclusion mo na yun. Eh kami po ba hindi sumusunod? Kami po ba hindi sumusunod, Brad? Number one nga si ay, hindi po, wala po kasi sumusunod. Wala po sa inyo yung paggawa ng conclusion ng Diyos eh. Brad, wait lang po. Ako tutul ako. Hindi kayo yung iglesia ng Diyos. Kaya hindi kayo ang dapat paniban, hindi kayo ang gumagawa ng utos ng Diyos. Dahil unang-una si Mr. Soriano eh nagpayaman, dilabag na sa sinasabi ng Biblia. O, conclusion mo yan, Brad. Pero may pag-uukom diyan dapat natin magkikita-kita kayo sa pag-uukom. Wait lang po. Sabi ko sa inyo na po ako mag-asal. Conclusion mo yon. Conclusion mo yon. Sa akin ko, alin yung mabuti? Umanip ako sa mabuti. Alin yung mabuti? Yung aral, yung utos, mabuti. Yun ang mabuti. Akala mo lang yun. Conclusion mo lang yan. Brad FPS. Hindi ko conclusion yun. Nasa Biblia yun. Kung may mabasa ko sa Biblia na yung kabanalan ay yung mabuti, yung utos, na dapat sundin. Conclusion mo lang yan. Aminin mo na hindi ko conclusion yun. Na pag nabasa ko sa Biblia na yung kautosan ay kabanalan, yun ang susundin yung mabuti. Conclusion mo lang yan na MCGI. Pwede rin namin, Brad, basahin din yan. Ayun. Pwede rin namin ibig sabihin, hindi conclusion yung sinasabi ko. Ibig sabihin yung sinasabi ko nasa Biblia. Hindi conclusion yun. De, conclusion mo lang yan na yung MCGI ni Mr. Soriano ang iglesia ang dapat aniban. Hindi, ang aniban mo yung aral. Diba? Kami sumusunod kami sa aral. Diba? Paano mo nasa aral? Sumusunod kami sa aral. Huwag ka mo kami husgahan. Bawa ako, magulang ako. Minamahal ko yung mga anak ko. Hindi ba't pagsunod yun? Yung hindi ba pagsunod yun? Tama man eh. Sumusunod sa aral. Yung tagapangaral hindi lang ngayon, ikaw. Hindi na nga aral. Tingnan mo, sinasabi niya, sumusunod daw sa aral. Eh ngayon, pagka mayroon tao, labas sa iglesia nila, sumusunod sa aral, eh hindi ikaw valid yun. Hindi ikaw valid, nasa labas. Oh, eh ngayon, paano mo ngayon nasabi na yung ginagawa niyo dyan sa loob na MCGI, valid? Oh, sige nga. Oh. Sasagutin kita, conclusion mo lang yan. Tatanong ka ba? Conclusion mo lang yan. Kung ano isasagot mo dyan. Conclusion mo lang yan na ang ginagawa nyo dyan sa loob ng MCGI eh ano, valid sa harapan ng Diyos. O, conclusion diba mo lang. Di ba sabi yan. Sa Biblia, sabi sa Biblia, gumawa kayo ng mabuti sa lahat. Conclusion ba yun? Pwede kayo ba sa gumagawa ng mabuti sa lahat? Pwede sa labas ng iglesia nyo yan. Yun. E kung gagawin namin, kung gaganapin namin, conclusion ba yun? Hindi. Okay. Sumusunod kami sa araw. Gagawin din namin yan. Gawin nyo. Bro, gawin nyo. Mas the best. Gawin nyo para si kaliligtas natin. At saka Diyos ang Diyos so ang pwede pa naman Diyos ang husga kung kanino talaga
kanino talaga nagsabi? Sabi kasi ng Diyos, magtulong-tulong kayo ng pasanin sa isa't isa, doon yun yung matutupad ng kautosan ni Kristo. Eh. Sige, magtulong-tulong nga kayo. Tama yan, sinasabi mo. MTGA cares din kayo. Sige, pero kami. MTGA cares din kayo. Doon na lang ako sa NBA cares. May broccoli cares kami, bakit ba? O di, ibig sabihin, dyan kayo, siyempre, yan ang pinili nyo. Sa Biblia kasi, Member Church of God International, eh, doon kayo sa members, ano yun? O saan? Basahin mo nga. Basahin mo nga, Brad. Members Church of God International. Sige, babalik kami lahat. Oo, sige. Basahin mo nga, sige. Sige, basahin mo. Sabi daw niya, sa Biblia daw, Members Church of God International, ha? O sige, last na yan. Sige, bro. Pag nabasa mo na yun, ano, titigil na kami. Sabihin, yung sa gawa tayo, just 34, hindi kayo naniniwala na hanggang sa buong bansa. Sabi mo yung Members Church of God ang sinasabi sa Biblia. O, asan yun? Pasahin mo. Hindi, nasa Biblia pasahin yan. Iglesia ng Diyos, hindi naniniwala. Pasahin mo nga yung Members Church of God International. May Iglesia ng Diyos. Sa Biblia, kami nagpamembro lang kami, umanib kami sa aral. Okay, yan ang conclusion. Yan ang conclusion niyan. Basahin mo yung MCGI. Nasa Biblia ba? Iglesia ng Diyos, nasa Biblia 'yon. Oo, kasi pwede kasi kami kayo. Members at ano rin kami, may members intern ano rin kami, Church of Gulay eh. Pwede rin namin sabihin kami yung gumagawa sa Biblia. Pero members Church of Gulay sa Biblia, mo, yung members Church of Gulay wala. Sabi mo kayo yung MCGI na nasa Biblia. Basahin mo sa amin. Nasa inyo MCGI diyan sa Biblia. Bro, yung iglesia ng Diyos nasa Biblia, yung MCGI na gulay wala. Paro di lang yun, hindi ko sineseryoso yun. Sineryoso mo naman. Yung ikaw, sineseryoso mo yun sa'yo. Sabi mo, yung MCGI nasa Biblia, yun ang inaniban nyo. Ngayon, basahin mo sa amin na yung MCGI, dyan kaanib yung mga apostol. Sige, basahin mo. Yung iglesia ng Diyos? Sa iglesia ng Diyos, sabi diba? Mo, Members Church of God International, di ba? Di ba sabi namin, umanib kami sa aral? Yung MCGI nga, basahin mo sa akin. Eh, diba? Sabi mo nasa Biblia yun eh. Tanong ko sa iyo, Iglesia ng Diyos nasa Biblia po ba? So umalip kayo sa aral, hindi sa iglesia. Kasi kung umalip kayo sa iglesia, ibig sabihin, certificate of membership kayo. Paano nyo malaman Brad, tanong ko sa iyo, paano ba umanib sa iglesia? Ayon sa Biblia, paano ba umanib sa Biblia? Bautisado ba si Bes sa MCGI? O paano ba umanib sa iglesia? Tanungin kita, bautisado ba si Bes sa MCGI? Nabautismuan ba siya? Oh, bautismo 'yun. Bautisado sa sinuhay 'yan. So, MCGI 'yun, Brad. O halimbawa, hindi na bautismuan sa tubig. Oh, may bautismo pa sa apo 'yun. May bautismo pa sa apo 'yun. Para yung ano, yung napako sa cross, di naman nalublob yun, pero may bautismo sa apo yun, si Kristo. Marami ka pang hindi alam, kapatid. Si Kristo pa nabautismuhan. Sino? Nabautismuhan sa tubig si Kristo, di ba? Nabautismuhan yun. Pero si Kristo nagbabautismo sa apoy. Eh, ang tanong ko yung ganyan sa tubig, kasi nga yung binigay na halimbawa ni Kristo. Nabautismuhan sa tubig yun. Yes, nabautismuhan sa tubig yun. Nabautismuhan siya sa suhay. Eh, di ba lumayas siya dun? O sa suhay, nabautismuhan. Valid yun. Kasi sa... Valid yun. Bautisado siya sa aral ng suhay, hindi sa MCGI. Hindi, valid yun. Kasi hindi naman talaga totally. Di ba sa suhay? Sa suhay. Doon naman din siya galing. Siya pa rin naman yun sa suhay. Conclusion na. Yung sa suhay, may mga tumalikod doon. May mga tumalikod. Pagdabing ko yan. So, ibig sabihin... Ibig sabihin, si Bes galing din ng INC. Kasi si Kapatid na Perez galing ng INC. Alam mo kasi, Brad, ang aniban mo yung aral, hindi yung aral ng tao. Aral ng Diyos ang aniban mo ayon sa Biblia. Nagbigay ng halimbawa kasi Kristo babautismo sa tubig eh. Ano masabi ng Panginoon sa Kristo? Mag-ano kayo ng alagad? Di ba? Magbautismo kayo, gumawa kayo ng alagad. Bautismoan mo sila sa tubig. Nabautismuhan siya sa tubig. Tubig na may salita. Yun ibig sabihin, pag nabautismuhan ka, hindi lang naman doon sa bautismo mo natatapos. Sumunod ka sa aral. Kasi nabautismuhan ka nga, hindi ka naman sumunod sa aral. Hindi ka rin maliligtas. Paano nga masasabing miyembro ka kung hindi ka nga nabautismuhan doon? Siyempre, miyembro ka doon kasi yun. Alam mo bro, ang miyembro ka kasi, masasabi mo na miyembro ka. Yung good works mo, mabilang.
So, para kaya ka masasabi na miyembro ka, kaya ka masasabi na kaanib ka, dahil sumusunod ka dun sa pamamagitan ng aral, sinusunod mo. Aral lang, Bes. Hindi nga sumunod si Bes kasi hindi siya nagpabautismo. Eh, nabautismohan yun. Ano ka, nabautismohan yun. Nabautismohan yun. Alam mo ngayon, tapos, ang pinag-usapan, napag-usapan yun, nabautismohan, di ba? Anong kinikilala niyang baptismal date? Ibig sabihin ba, yung si Moises, mali na yun sa kanya dahil sa kapangin sa Kristo na bautismuhan, ay diyan ka mali. Katuwiran ng Diyos ang papairalin mo. Alayo mo naman, nabautismuhan man siya, John. Nabautismuhan man. Ibig ba sabihin, nabautismuhan yung mga kaanib? Hindi ko tinatanong si Moises, ang tinatanong ko si Bes kung bautisado. Bautisado nga yun. Ba, na ganito ha? Sinasabi ko sa iyo, bautisado yun. Sinasabi mo naman, bautismuhan siya sa suhay. Ang nag-usapan natin, bautismo, ba't kapunta ka sa suhay? Eh kasi hindi ba, yun yung birthday niya. Hindi ba kakalikot na yung pag-iisip mo? Iba yung Diyos ni Moises at ni Kristo, magkaiba yun. Eh yung sineselebrate na Sabat ni Bese, yung pagkabautismo niya sa suhay. Hindi naman yung pagkabautismo niya sa MCGI. Hindi naman pinag-uusapan yun na sa MCGI ang, at saka sa suhay, ang pinag-uusapan yun na bautismuhan. Ngayon, hindi na nga siya pinag-uusapan bro na bautismuhan, di ba? Hindi nga diba siya sumasapalataya. Yun? Doon kaya nga siya lumayas. Doon hindi. Mali ka. Ang pinag-uusapan yun, ang pinag-uusapan natin kung nabautismuhan. Bakit napunta ka sa suhay? Edi tatanggapin mo, natiwalag siya sa suhay. Hey, bakit ka napunta sa suhay? Okay, doon galing. Ayan, ano bang otos? Magpabautismo, di ba? Nabautismuan, wala. Oh, saan siya nabautismo? Alam ko sa'yo, nabautismuan ba siya, wala? Oh, nabautismuan, sa suhay. Doon, huwag mong dagdagan na sa suhay. Ang ibig sabihin, di ba ang sabi ko sa'yo? Di ba ang sabi ko sa'yo? Di ba ang sabi ko sa'yo, umanib kami sa aral na sa Biblia. Ano ba sabi sa Biblia? Magpabautismo kayo. Ang tanong mo doon, nabautismuan, hindi. So, hindi, regardless na sa'yo kung anong sekta. Yes, regardless na sa'yo. Ah, okay. So kahit hindi na MCGI, basta magpabautismo, sumunod sa aral, okay 'yon. Ligtas 'yon. Sumunod sa aral. Alam mo kasi ang pagpabautismo, sumunod na sa aral. Pagpabautismo kasi, pagpabautismo kasi hindi lang doon lang. 'Yun ang simula. 'Yun ang simula ang pagpabautismo. Pero pag nabautismuhan ka naman, hindi ka naman nagpatuloy, hindi ka naman sumunod sa aral, nagwalang hiya ka. Wala kang pakialam kung saang relihiyon or iglesia. Yung wala kang pakialam kung saan siya magbabautismo, kahit saang iglesia, pwede basta bautismo. Hindi, sinasabi ko nga sa'yo, nabautismuhan siya eh. Hindi nga, kaya nga eh. Ang sinasabi mo kasi importante, mabautismuhan. So, wala ka ng pakialam regardless kung saang iglesia siya magpabautismo. Basta importante, nabautismuhan. Sunod siya sa aral. Bakit meron ba ibang iglesia si Badeli? Hindi, regardless kahit hindi si Bradley. Hindi, Brad, ano ko sa'yo, mayroon pa ba iba iglesia si Bradley na ano? Mayroon pa ba iba iglesia? Meron. May bayan ng katotohanan siya. Bayan ng katotohanan. Tanong ko sa'yo. Saligan. Tanong ko sa'yo. Yung saligan ng katotohanan, may MCGI na ba nun? Ibig sabihin, MCGI lang gumagawa? Brad, hindi alam yung bayan ng katotohanan. So, hindi na siya bautisado sa MCGI. Yun. Hindi nga siya bautisado. Hindi. Sumunod siya sa aral. Ang aaniban yung aral, hindi yung aaniban mo yung tao. Aaral ang tao. Ang aaniban mo yung aral. Ang sabi ng aral, magbautismo kayo sa pangalan ng Panginoong, sa pangalan ng Ama at ng Anak. Tama din. Nga na bautismo na kayo. Hanggang bautismo lang ba? Hanggang bautismo lang ba? Magpapatuloy ka ngayon. Yung sa MCGI, nandun pa ba yung pangalan ng anak o yung ama na lang? Hindi, andun lahat. Sa iglesia ng Diyos, andun lahat. Sa iglesia ng Diyos. Hindi, alam mo siya, Brad, ganito yung Brad, para maintindihan mo. Di ba matagal ka na sa iglesia, di ba, Brad? Di ba matagal ka na sa iglesia? Di ba matagal ka na? Di ba, ang nagtayo ng iglesia ng Diyos si Kristo. Di ba? So hindi kami nagtayo yan. Kaya nga member, kasi nga umanib lang kami. Conclusion mo lang yun. Saka umanib? Saka umanib, bro? Saka umanib? Sa aral. Anong iglesia? Sa aral. Iglesia ng Diyos. Aral din man yun eh. Iglesia ng Diyos na alin? Sa aral. Sa Biblia. Sa aral. Anong hindi iglesia lang naman ng Diyos na alin? MCGA nga.
Ay, hindi, umanib kami kaya member kami. Okay, ang members tatag, ka. Hindi, eh, ang may tatag ng iglesia ng Diyos, ang may tatag ng iglesia ng Diyos si Kristo, 'di ba? Oo. So, ay umanib kami nung tawag sa amin, hindi member, hindi naman kami iglesia ng Diyos kasi hindi naman kami nagtatag. Ang nagtatag si Kristo kaya umanib kami members. Epeso 3 size 'yun, 'di ba? Ano nga ang iglesia ng Diyos? Maraming ang iglesia ng Diyos eh. Ano nga? Ano nga ang iglesia ng Diyos? Eh, siyempre, iglesia ng Diyos yung tumutupad sa yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Kasi ang pangalan nyo ngayon, Members Church of God International, yun ba yung dapat taniban? Tama yun. Nasa Biblia po yun. Asa nga, basahin mo sa akin yung Members Church of God International. Kayo na ko pa hinahanap sa'yo, basahin mo nga. Iglesia ng Diyos nasa Biblia. Iglesia ng Diyos sa Biblia, tapos nagpamember kami. So wala yung Members Church of God International, wala yun. Kay Yuli yun. Na kaanib ng iglesia ng Diyos, wala ba sa Biblia? Eh di yung kay Ulysses yun. Ay kay Ulysses pala ako aanib. Eh di doon, di, yan ang pinili mo eh. Pero siyempre eh. Sabi mo kasi yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, yun yung pangalan ng iglesia ni Ulysses eh. Iglesia na, alibawa, iglesia ng Diyos, di ba, nasa Biblia yon. Nagtatapos na lang ba sa iglesia sa pangalan? Siyempre, susunod, mula sa pangalan hanggang sa mga aral, susundin mo yun. Lahat. Lahat yun. Kaya kasi, hindi nga sinunod di best yung bautismo. Ay, di conclusion mo yun. Ikaw ba nga hatol? Ang Diyos ang maghahatol, Brad. Hindi nga niya sinunod. Ha? Hindi ikaw. Hindi ikaw maghahatol. Kasi tayo hindi ikaw maghahatol. Ang Diyos ang maghahatol. How dare kasi you? Tayo, hindi ikaw ang maghahatol sa amin. Okay, ayun na, hindi naman ako ang hatol sa inyo. Hindi naman ako. Hindi naman kayo, hindi naman ako ang hatol sa inyo. Sinasabi ko lang. Paano mo nasabing hindi kami sumusunod sa aral? Sabihin mo ngayon. Paano mo nasabi? Eh, hindi kayo gumagawa ng mabuti sa lahat. Paano? Hindi kayo gumagawa ng mabuti sa lahat. Paano mo nalaman na hindi ako gumagawa ng mabuti? Ano mga bro, ano? Nobody, paki-share screen mo nga yung 723 ng Ezra. Eh, may tanong muna sa ano. Diba 723 ng Ezra, diba dapat gawin nyo sa bahay ng Diyos? Eh bakit wala kayo sa bahay ng Diyos? Bakit tumalikod kayo, lumabas kayo? Tanong ko sa'yo bro, tanong ko sa'yo, nandun ka. Tatanong ko sa'yo bro, gawin lumabas sa bahay ng Diyos, nandun ka ba sa bahay ng Diyos? Ah, siyempre, nasa bahay ako ng Diyos. Oh, sige, at tanong, ano yung bahay ng Diyos? Iglesia ng Diyos. Ano, Iglesia ng Diyos sa akin? Basahin mo nga, alam mo naman eh. O sige, anong sabi doon? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Alin yon? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saligan ng katotohanan. O tanong, MCGI ba yon? Ay, iglesia ng Diyos yun. Ano ka ba? MCGI, sa panahon natin, MCGI, member nga eh. Kayo ba yon? Kayo ba yon? Kayo ba yon yung MCGI na yon? Kayo ba yon? Oh, siyempre kami yun kasi ang nagpa-member kami, nag-member kami sa aral. Umanib kami sa aral. Anong kayo yun? Eh, ang layo ng pangalan nyo. Hindi, hindi naman pangalan. Ko. Alam mo, bro. Church of God International ka. Alam mo, brother. Alam mo, brother. Ang bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos, paki-screen nga, paki-lakihan nga, baka hindi alayin, no? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay pang malaman mo kung paano dapat sa mga tao na guliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at sa suhay yung nakalagay dito, di ba? Pero sa ano yan, saligan. Sabihin na natin suhay ng katotohanan. Paano, kayo ba yan? Kayo ba yung MCGI? Ay, hindi ba? Umanib lang kami. Hindi kami yan. Kaya si Kristo yan. Si Kristo nag-gumpano yan. Si Kristo ang wala yan. Umanib kami. Kaya member kami, member. Member kami dyan. Hindi. Ibig sabihin, yan ba yung MCGI? Sabi mong inaniban nyo, yan ba yan? Okay, member ka kami, MCGI, ibig sabihin member kami sa Iglesia ng Diyos. Hindi kami ang nagtayo niyan si Kristo. Umanib okay, lang kami. Paano mo nasabing umanib kayo diyan? Ano sa dito, Iglesia paano ng Diyos. Paano kami umanib? Tinatanong mo paano kami umanib? Ano yung ininiban mo ngayon? Ano yung aral? Sa kakaanib, anong iglesia kakaanib ngayon? Iglesia ng Diyos. Ano? Iglesia ng Diyos na ano? Sa iglesia ng Diyos, member ako. Kompletuhin mo. Yung kompletuhin mo kaming Members Church of God International. Yes. Ano yung nakalagay sa talata? Iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Magkaparehas ba? Ay, hindi. Kasi alam mo kung bakit. Nagtatag niya si Kristo.
Sila ang natatagyan okay, si Kristo kami. Oh. Kami, member kami, member kami. Aanib okay, kami. Yung, so yung inaniban mo, kami, iba doon sa... Kaya nga yung inaniban mo ngayon ay iba doon sa original na iglesia na katayo sa... na nasa Biblia. Paano mo masabi na iba? Ay, yung pangalan pa lang eh. Iglesia ng Diyos na buhay, haligit suway na katotohanan. Paano mo masabi na iba? Ay, nga, yung pangalan pa lang. Sa episo. Asabi sa episo. Sa pangalan pa lang, iba na nga eh. Eh, di ba, ano mo nang lumayo? Kasi sabi mo, umalip kayo dun sa iglesia na nauna, di ba? So dapat, yun ang pangalan nyo, yung iglesia ng Diyos na buhay, haligit suway ng katotohanan. Tanong ko sa'yo, di ba sabi sa Biblia, episo, di ba umanib? Di ba utos umanib? Utos ba umanib? Oh, doon, sa iglesia ng Diyos na buhay. Oh, umanib sa? Oh, doon mo gagawin eh, kasi doon ang bahay ng Diyos eh, yung iglesia ng Diyos alin na buhay. Aniban mo? Alin ba ang aniban mo? Eh, yun yung iglesia na yun, nila sa Biblia. Iglesia? Hindi ba yung aral? Ay na nga eh. Doon ka nga aanib eh. Sa, sa MCG. Doon ka sa iglesia, diba yung iglesia ng Diyos. Eh. Di ba yung iglesia ng Diyos aral yon? Aral. O sige. So hindi kaya ito. Aral. Ngayon. Ang umanib ba? Ang pag-aanib ba? Aral? Hindi. Oo, aral. Pag-aanib. O hindi ka kailangan ng baptismo. Kung umanib kami sa aral, mali ba? Ang tanong nga, ano nga yung inaniban yung aral? Eh, yung aral, yung sinulat. Aral, o tanong, ang aral, ang naniba namin ng aral, aanib ka, tagawin mo yung utos ng Diyos sa bahay ng Diyos. Alin yung bahay ng Diyos na aral na dapat mong aniban? Hindi, gagawin hindi yung ba? Utos. Iglesia hindi ng Diyos na buhay, haligit sa suhay ng katotohanan. O hindi ba? MCGI ba yun? MCGI ba yun? Eh, hindi ba ang aral ng aniban mo dun ay yung ang sinulat ang aral? Tanong ko sa'yo, MCGI ba yun? Hindi. Oh, MCGI. Ano yung member Church of God kami? Iglesia ng Diyos yun. So hindi yun yun. Hindi yun yung umanib inaniban yun, yung iglesia na yun. Hindi, umanib kami doon sa iglesia na yun. Kaya member kami. Hindi, kaya nga, yung inaniban mo na ngayon, MCGI, iba doon na nakasulat sa Biblia yan, iglesia ng Diyos. Mali yan naman ano. Yung iglesia dyan na nakasulat, iglesia, di ba iglesia ng Diyos, di ba? Oo. Sino man may tayo niya? Sino nagtayo niyan? Yung MCGI, si Bes. Sino ba nagtayo niya ng iglesia ng Diyos na sa Biblia? Si Kristo. Tama, si Kristo. Yung nasa Biblia, si Kristo. Si Kristo. Oh. Ano bang utos sa tao? Di ba umanib dyan? Oo, oh, tama. Umanib. Paano ang pag-anib? Oy, sa pangalan lang ba? Sa pangalan lang? Sunod sa Panginoong Kristo. Yung katulad ng ginawa mo na sa pangalan lang, mali. Sa pangalan lang ba pag-anib? Hindi, mali ka. Ibig sabihin kasi, malalaman mo na ka-anib ka kasi gumaganap ka ng buong yung buong kautosan sa loob ng bahay ng Diyos, yung ugali, yung aral. Nasusundin mo sa Brother, tanong ko sa'yo, iyan bang haligit suhay na inaniba ni Mr. Soriano noon, sa totoo o hindi? Totoo yon? Totoo yon. Totoo. Ngayon, umalis si Mr. Soriano ron. So siya yung may dala ng katotohanan, ganon? Hindi naman siya umalis eh. Ang may mga umalis, may mga kapatid na umalis. Dala-dala pa rin yan yung iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos yon. Andyan pa rin yan ngayon. So yung mga naiwan hindi na iglesia ng Diyos, yung mga naiwan doon. Napakalupit mo naman, ano. Kawawa basta, naman yan, no, kapatid na Perez, naiwan Soriano sa buhay. Si Mr. Soriano ang umalis, ang pinagbibintangan mo, yung ang umalis, yung mga nasa haligit suhay. Malaman, kasi siyempre, alam mo kasi, di ba? Itanong sa'yo. Ito, sumatintan ko sa'yo. Matagal ka na kapatid, hindi mo ba alam si Pilimino Hison, ano yun, tiwalag yun? Ito, sunod yung tanong sa'yo. Tapos susunod, pangalawa, si yung babae ba, pwede ba mangaral? Pwede ba mamuno? Mali ka. Kaya ang karapat-dapat doon, si Bad Eli. Kaya ang umalis doon, yung sumuway sa aral. Ito, sunod kong tanong sa'yo. Nung wala pang haligit suhay, ha? Yan, nung naanib si Nicolas Perez sa INC, ang INC ba, ang tunay na iglesia ng Diyos? Yan ba ang tanong mo? Oo. Parang ganito lang yung brad eh.
pag nakita mo na mali, layasan mo. Kasi ako, galing ako Katoliko. Yun, nakita ko mali. Lumayas ako. Lumayas ako doon kasi mali. Ngayon, edi, nasa sayo yun kasi may Diyos naman nahatuli. Kung kasi, halimbawa, nilayasan mo pala mali, o tama pala, tapos umalis ka doon sa mali. So, nung wala ako sa mali. Nung nasa, tandali, nung nasa iglesia ni Cristo pa, si Nicolas Perez, eh wala pang ano, mga miyembro ng iglesia ng Diyos nung panahon na yon. Oo, wala pa. Doon sa ano, sa Pilipinas ha. Ah, so ibig sabihin, walang sumusunod sa utos ng Diyos nung mga panahon na yon. Walang sumusunod? Oo, oh, sabi mo, ang pagsunod sa, ang pag-anib sa iglesia, pagsunod sa utos eh. O tama yun. Pagsunod sa utos. Sumusunod sa utos nung panahon na yon. Wala pa nakasunod ng buo. Ay, wala pa kasi yung... Eh, ikaw naman wala eh. Kasing... Wala... Yung mga sagot mo, ano mo na lang eh. Ayon sa iyong sarili. Eh, siyempre, tinatanong mo ako, alangan masumagot yung katabi mo. Di ba siya sasagot yung conclusion ko? Ayon sa sinabi ko, tinatanong mo ako, di ba? Eh, dapat ang sagot mo, yung alam mo, Brad, pag tinanong kita, alam mo kasi, hinahanapan mo ako nung gusto mong isagot ko doon sa gusto mo. Ang sinasagot ko sa'yo, yung nasa Biblia. Wala nga sa Biblia, sagot mo eh. Yung ito mabasa sa Biblia. Wala ba sa Biblia na umanib sa aral? Ang tinatanong ko sa'yo, yung kay Nicolas Perez nung panahon na yon. Ang layo naman yung tagot mo. Nung panahon na yon, si Nicolas Perez, nasa iglesia ni Cristo, ibig sabihin, wala pang mga miyembro ng iglesia ng Diyos nung panahon na yon? Sa panahon ni Perez? Ni Nicolas Perez nung siya'y nasa iglesia ni Cristo. Siyempre, nasa mali pa siya eh. So walang miyembro ng iglesia ng Diyos ng panahon na yon? Oo, wala pa. Eh kung may mabasa ako sa'yo, na mayroon sa panahon mga miyembro, sa panahon? Na ang mga miyembro sa iglesia ng Diyos, umiiral. Sa panahon nun? Umiiral! Sa panahon nga noon ni kapatid na Perez? Oo, meron pa kaya makakainig sa iglesia ng Diyos noon. Dito sa Pilipinas? Eh, ikaw naman pala eh. Sa Pilipinas lang ang alam mong... alam mo kasi Brad, ang iglesia ng Diyos, sa panahon pala pa ni Jesus Cristo, yan, umiral. Ang tinutukoy ko kasi, sa panahon natin, aanib ka na lang. Ang aaniban mo yung aral. Hindi mo alam yung mga tao sa ibang bansa na kung sila ay mga naging miyembro ng Iglesia ng Diyos. Ang sayo, umira lang, ang kaanib lang sa Iglesia ng Diyos nagsimula sa Pilipinas. Yun ang naitawid sa'yo. Brad, ang tinutukoy mo kasi yung nasa Pilipinas kay Nicolas Perez. Bakit may Nicolas Perez na ba dun nung sa panahon nung sa Amerikano? Kaya tinasagot kita kung ano yung nasa Pilipinas. Kaya ang sinasabi ko naman sa'yo, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, sa panahon pa ni Cristo yun. Ang tinatanong ko sa'yo, nung panahon kay Nicolas Perez. Na kay Nicolas Perez tinatanong mo. Nung sa iglesia ni Cristo, wala ba naging miyembro ng iglesia ng Diyos? Ang tanong ko sa iyo, general, hindi lang pang Pilipinas. Ayun. Bakit mo sinabi na kay Nicolas Perez ay nasa Pilipinas yun, wala naman sa Israel yun? Kaya nga, ang tanong ko sa iyo... Kung gusto mo pala pang hindi siya specific terms, kung gusto mo pala ng general terms, dapat ang gagawin mong tanong, yung nasa Biblia, yun pang general terms yun, hindi yung pupunta ka lang kay Nicolas Perez. Huwag mo akong turuan sa tanong ko. Hindi, huwag mo rin ako turuan din sa sagot ko sa'yo kasi nakadipindi rin ako sa tanong mo. Hindi mo turuan sa sagot mo, iniintay ko nga sagot mo eh. Di ba? Iniintay ko nga sagot mo eh. Yung sagot ko nga, ganito yun, ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia, ang nagtayo nyo si Kristo. Sa panahon natin ngayon, aanib ka na lang. Alin aaniban mo yung aral? Wala pang aral. Wala pang aaniban mo. Yung aral, ang diwanag. So, ibig mo sabihin, sa buong mundo ng mga panahon na yon, wala man lang kahit isa na sumunod sa utos ng Diyos? Nalipol na lahat. Ano tinukoy mo?
La, yung sa Iglesia sa ng Diyos para maging kaanib, susunod sa utos. Hindi ba yung mga apostol, 'di ba yung mga apostol naging kaanib 'yun? Hindi kaya nga sabi sa unang Corinto 10:32, kaanib man sa Iglesia ng Diyos. Ang linaw ng tanong ko, sabi mo, yung mga kaanib para maging kaanib ka sa Iglesia ng Diyos, susunod ka sa utos. Mm. Tama. Tama. Oh. Ngayon, noong panahon ni Nicolas Perez, kahit isang tao walang sumunod sa utos ng Diyos, kahit isa? Sa panahon ni Perez o yung di pa siya kaanib sa INC? Kaanib pa siya nga sa INC. Ah, sa pagkaanib niya sa INC, hindi pa yun inaatangan na ano, kaanib sa Iglesia ng Diyos kasi may mga mali pang gawa. Nasa maling gawa pa yun. Sa buong mundo, tanong ko sa iyo, sa buong mundo, walang Iglesia ng Diyos noong panahon na yon. Sa panahon na yon, walang Iglesia ng Diyos? Oo, tinatanong kita. Iglesia ng Diyos? Iglesia ng Diyos na nasa Biblia o yung Iglesia ng Diyos na tatag ng tao? Walang naging kaanib sa Iglesia ng Diyos sa mga panahon na yon, kahit isa sa buong mundo? O, ganito yon. Ang pagiging kaanib kasi baka yung sinasabi mo, yung kaanib na sinasabi mo, may Iglesia ng Diyos na tatag ng tao. Mali yun. Kasi sabi ko, ang Iglesia ng Diyos, pag sinabing kaanib, aanib-kaanib sa aral. Sinasabi ko na nga sa aral eh. Oo, sa aral. O, sige. Paulit-ulit ka naman, Brad. Eh. Sabi ko nga, sa aral. Noong panahon na yon, walang sumunod sa utos ng Diyos kahit isa sa buong mundo. Meron ano yun, meron kasing hula doon sa darating na pagka-blackout ng salita eh. Kaya may darating sa pagka, meron kasi sabi sa Biblia na ano, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, 'di ba? Nawala nga sa Israel 'yun ano? Yung ibig sabihin nawala sa Israel ang kaharian, pero may pinagbigyan ng kaharian eh. Oh, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga, ibig sabihin may time pala, may panahon pala po na may panahon pala sa time na 'yon na wala talagang as in kaanib sa Iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, wala po talagang sumunod. Naging totally blackout. Ano? Conclusion mo lang yun. Sige, Kung sa palagay mo conclusion ko, yun ang sagot ko sa'yo. Yung bansa nagkakabunga? Brad, kung sa palagay mo conclusion ko yun, Alin, ang bansa nagkakabunga? Alin? Ay, siyempre, yung kulasan yung bansa ng bunga sa mabuting gawa. Kasi yung bunga, yan yung sinasabi na mabuting gawa, yung bunga. Sabi ng Panginoon sa Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yung brother, gawa kasi na yon, yun yung gumagawa ng mabuti. Brother, ang liwanag ng tanong ko sa iyo, sabi mo... Eh, maliwanag lang din mo yung sagot ko sa iyo. Bunga. Bibigay sa bansang nagkakabunga. Ang tanong ko ngayon, alin ang bansang nagkakabunga na tinutukoy doon? Alin? Ano? Kung anong bansa nagkakabunga, sabi sa Biblia, may sinasabi doon na merong tinatawag na mga pulo ng dagat. Sa Pilipinas yan eh. Di ba? Aral ibang Elian? Pilipinas. O, kung mabasa ko sa'yo, yung bansang nagkakabunga ay hindi Pilipinas. Nabasa mo? Yung ibig sabihin, nabasa mo na yung nagkakabunga ay hindi Pilipinas? Yung bansang nagkakabunga na sinasabi, inalis ka mo sa Israel at ibibigay sa bansang nagkakabunga, hindi yung Pilipinas. Hindi, sabi mo kasi, di ba? Alin ang nagkakabunga? Hindi, sabi ko, isa na yung sa Pilipinas kasi yun yung mabuting gawa. Ay, hindi isa sa Pilipinas, hindi. Oh, kumabasa ko sa iyo. Ano mabasa mo, yung ano? Yung bansa nga. Yung bansang nagkakabunga ng mabuting gawa. Nagkakabunga. Ng ano? I-clarify mo. Ano? Nagkakabunga ng ano? Mabuting gawa. Anong klaseng bunga? Eh, di ba ikaw hindi mo alam? Kaya nga, anong klase sabi mo? Kasi babasahin ka doon. Baka babasahin mo lang yung nagkakabunga o hindi mo basahin. At sinasabi ko, yung bunga na tinatawag ko doon, sinasabi ko yung... Ano ba nakalagay doon? Hindi ba't sinabi lang ibibigay sa bansa nagkakabunga? Yes. Oh. Ang kaharian yung tinutukoy doon, yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin,
Yung ano, yung iglesia yon, iglesia yon. Nagkakabunga, MCGI yon. Ito na nga, ito, ano, nagkakabunga saan? Siyempre, kung sabihin mo MCGI, makikita sa gawa, hindi naman sa salita. Kasi ang MCGI talaga gumagawa ng mabuti, maraming gawa yun. Brother, hindi naman yung sila, hindi naman katulad ng iba na parabang... Po, maayos na tanong lang to, hindi po ako mapag-debate sa inyo. Ang utos po ba ay mabuting gawa lang? Yun lang po ba sinasabi ng Biblia? Ano pa pong ibang sinasabi ng Biblia na dapat natin sundin? Mabuting gawa lang po ba? Sabi sa Roma 12:9, umanib kayo sa mabuti. Ibig sabihin, pag sinabing mabuti, general yun, lahat ng mabuti. Pati pagsunod sa aral, mabuti yun. Pati yun. Pero sabi naman sa Roma 12:7, pagtiyagain niyo ang mabubuting gawa na siyang iyong ikakaligtas. O yung kaka, yung mabuting gawa kasi yun ikaliligtas talaga eh. Yung brother, gumawa ka ng mabuti. Ito yung tanong ko, brother. Alin yung bansa nagkakabunga? Doon muna tayo. Alin ang bansa nagkakabunga na kung saan doon ibibigay ng Diyos ang kaharian? Alin? Isa na rin yung Pilipinas doon at saka sa ibang mga bansa na naging kaanib na gumagawa ng mabuti. Nagbubunga yun eh. Nagbubunga ng mabuti. Hindi yan. Hindi yan ang bansa nagkakabunga. Hindi yan ang sagot ko. Di sagot mo lang yan. Sagot mo lang yan. Wala sa Biblia. Hindi. Nasa Biblia, gumagawa kami ng mabuti. Sumusunod kami sa aral eh. Nasa Biblia yun eh. Ang tanong ko kung sino yung bansa nagkakabunga, ang sinasabi Brad, mo na lang. Abi Brad, ganito, gumagawa kami ng mabuti, yun ang sinasabi bunga. Mabuting gawa. Natuturuan kami ng mga kabutihan ng mga kapayapaan sa espiritu, kapayapaan sa lahat ng kagandahan gawa. Meron din sa gawa, yun ang buhay ng bunga. Sa palagay mo kasi, ano kaya ang ano ba tinutukoy na bunga yan? Brad, ano bang pakaintindi mo ng gawa bunga? Sige nga. Marami. May bunga ng pananampalataya. May bunga ng espiritu. May bunga ng gawa. Anong gusto mo doon? Hindi ba lahat yan ay mabuti? Tama. Kung gumagawa kami ng mabuti, yun ay bunga, mali ba? Ay, pag wala ka sa iglesia ng Diyos, mali yan. Hindi ka pakikinggan. Ibig sabihin ba, yung mga tao na umanib diyon, dito, umanib lang dahil sa tao, umanib sila dahil sa salita ng Diyos? Ay, yung umanib sa MCGI, umanib yan sa tao. Ibig sabihin, yung mga tao ba na hindi ba yung nadoktrinahan, hindi ba sila umanib dahil sa aral? Umanib sila sa tao. Ay, hindi. Sa aral sila conclusion mo yon. Alam mo ba paano? Alam mo sa sarili mo na bago sila umanib sa dito, nadoktrinahan sila kasi ang naghikayat sa kanila yung aral ng Diyos na kinapakinggan nila. Hindi yung akay lang ng tao na ibig sabihin dito tayo kasi mali yan. Hindi yun. Tama. Hindi yan umakay dahil sa paninira lang ng tao. Kaya sa isa sa aral, magpabautismo. Pero si Bes na nangaral, hindi nagpabautismo. Nabautismohan yun. Sa suhay. Hindi. Ang pinag-usapan, bautismo. Ba't napupunta ka sa suhay? Doon po kasi siya nabautismohan sa suhay. Hindi. Ang pinag-usapan namin at natin doon, sabi sa Biblia, magbautismo kayo, nabautismohan yun. Bakit sabihin nyo sa suhay? Sino nagbautismo sa kanya sa MCGI? Hindi na natin nasan nyo kung sino nabautismo doon. Ang pinag-usapan, utos, mga bautismo kayo. Ngayon, after magbautismo, sundin mo ang lahat ng kautosan. Sino body bautismohan ako, okay lang. Kasi kahit sino eh. Body bautismohan mo nga ako, ibig sabihin maliligtas na ako. Ganun po ba? Wala naman ako sinabi na pag nabautismohan ka, ligtas ka na. Ang sabi ko, pag nabautismohan ka, yun ang first step. Alam mo, isa yan. Isa yan sa una mo. Isa sa aral. Di ba aral ba yung magbabautismo ka? Tanong ko sa'yo, aral ba yung magbabautismo ka? Ang may karapatan lang na gumawa ng mabuti para mapabilang yun ay kailangan bautisado ka. Paanib ka sa iglesia. Paano si Bes? Siyempre, umaanib yun sa nabautismohan yun eh. Hindi dapat nagbabautismo rin siya dapat kasi kung ano yung iniaral niya. Hindi, Brad. Nabautismohan yun. Ikaw lang may sabi na hindi. Nabautismohan yun.
Kaya nga tinatanong niyo. Kaya nga tinatanong niyo. Mo niyo, ikaw lang nagsasabi. Conclusion mo 'yan. Conclusion mo 'yan, nabautis mo. Sabi kasi sa Biblia. Tinatanong kita, kailan? Kung nabautismuhan siya, kailan? Kasi ang alam kong bautismo niya is April 7. Eh di, wala tayo doon sa pitsa kung kailan siya nabautismuhan. Ang utos kasi magpabautismo. Yung susundin mo 'yon tapos. Eh yun nga yung ginagamit nyo pag ko nagse-celebrate kayo ng Sabat, ano nyo eh. Na birthday nyo sa Espiritu eh. Hindi ba utos yon? Susundin ba yon? Susundin ba yon? Magpabautismo kayo? O susundin ba yon? Di ba sinabi ni Kristo yon? Magbautismo kayo? O di ba yon yung susundin dapat yon, di ba? Mali ba yon? Sinunod ba yon ni Bes? Nagpabautismo? At tinatanong ko nga, nagpabautismo ba siya? Hindi ba sabi ko, sagot kayo, nabautismoan siya? Kailan? Di, at sino ang nabautismo sa kanya? Sinabi ni Brad Eli yun eh. Sa 17 years old pa lang, nabautismuan na siya ng kapatid. Wala pa pong MCGI nung 17 years old. Hindi naman ang pag-usapan nyo kung may MCGI na. Hindi naman ang pag-usapan kung may MCGI na. Or may ano. Hindi naman ang pag-usapan doon. Saan siya nagpabautismo? Doon sa aral na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi. Alam mo kung saan siya nagpabautismo? Doon sa aral na sinabi ng Diyos na magpabautismo kayo. Aral yun eh. Brother, alam niyo ba na una pa kaming mabautismuhan sa inyo? Brother, ito huling tanong ko sa iyo, brother. Naguluhan na ako. May liliwanagin lang ako sa iyo, brother. May ano lang ako. May gusto lang akong malaman. So, kinikilala mong sugo si Mr. Soriano ngayon? Nung Mr. buhay pa siya. Siyempre, nung buhay pa siya, siyempre. Yun ang kinikilala kong sugo. So, yung ipinarehistro niya sa Securities and Exchange Commission, diyan ba kami dapat umanib? Sa aral? Sa aral ng MCGI. Kami dapat diba, umanib. Diba yung aral sa Biblia na pasakop kayo sa palatuntunan ng tao? Hindi ba? Ang palatuntunan ng tao, kailangan magpa-registro mo yung ano mo? Pasakop ka doon. Sa aral. Wala akong tutol doon. Wala. Yun. Patapusin mo lang ako. Dahil may lilitapin lang ako. So kayo, paano kayo ngayon, itong si Mr. Soriano, paano naging miyembro sa Iglesia ng Diyos? Paano siya naging miyembro sa Iglesia ng Diyos? One tres o no, sa pamamagitan ng mga salita, sabi ng mga apostol, pamamagitan ng aming sulat ay magkakaroon kayo ng pakikisama sa amin. Sa pamamagitan ng sulat, pag ang sulat nila, magkaroon ka ng pakikisama o pakikianib. Mr. Soriano, ibig sabihin, sa panahon na yon, sa panahon natin ngayon, may Biblia na. Doon ka aanib sa aral. Sundin mo yon. Ikaliligtas mo yon. Okay. So si Mr. Soriano na aanib dahil sa mga isinulat ng mga apostol. Opo. Tama, 1-3. Nang unang 1. 1-2 hanggang 3. So ngayon, kami ba ngayon na... Halimbawa, babasahin din namin yung unang 1, 2 hanggang 3. Pwede ba kaming maging taanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia, pero hindi kami sasama sa inyo? Hindi, sabi kasi sa Biblia. Ngayon, yung mga utos. Sabi sa Biblia. Sagutin mo yung tanong. Opo, sasagot nga ako. Sabi sa Biblia, hindi sabi sa Biblia doon sa Santiago 1:2, huwag kayong tagatupad kayo ng salita, huwag tagapakinig lamang. Kung umanib ka na sa salita, hindi mo naman ginagawa yung kautusan, hindi ka pa rin kaanib. Hindi pa ako tapos eh, pinuputol mo ako. Sabi ko nga aanib kami doon sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga apostol, kung ano yung isinulat nila. Tuto pa rin namin kung ano yung mga utos, susundin namin. Pwede ba kaming maging kaanib sa Iglesia ng Diyos, pero hindi kasama ninyo? Ganun din, kung ano yung proseso ni Mr. Soriano? Ganito yung bro. Sabi mo, kung pwede kayo maging kaanib, kung susundin nyo yung ano, sa Biblia, maging kaanib. Kung susundin nyo sa Biblia, kaanib ka rin namin kasi sumusunod din kami sa salita ng Diyos sa Biblia eh. So kahit hindi kami bautisado sa MCGI ni Mr. Soriano, pwede kaming maging kaanib? Hindi, kasi sabi doon sa Biblia kasi magbautismo kayo eh. O bakit hindi bautisado si Mr. dapat
sasabi sa Biblia, dapat mayroong isang katawan lang. So dapat doon kayo sa isang katawan na sa isang katawan, sa isang body, iba iglesia 'yon. Umanib ka doon. Umanib ka doon. Kayo ngayon ang nagde-determine ng legitimacy ng membership namin. Ngayon, alimbawa bro. At ano ko sa iyo? Sino naman ang nagpo-prove ng legitimacy ng pag-anib nyo sa iglesia na nasa Biblia? Eh siyempre nag-approve yun ang salita ng Diyos, yung aral. Pag sinunod mo, sabi kasi sa Biblia bro, sa Ebanghelyo sa 1 Corinto 15:1, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung inyong pagtiyagaan. Ibig sabihin, pagtiyagaan mo lang. Kami, hindi namin kailangan ang approval nyo. Kailangan lang namin isundin yung nakasulat. Hindi kayo ang binigyan ng authority para mag-determine ng legitimate member ng church. Depende kasi sabi, sabi kasi ng Diyos bro, isa lang ang katawan. Ibig sabihin kung kayo ang tama, isang katawan lang ba? Ibig sabihin, kung kami katawan, so, kayo katawan, dalawa ng katawan. Na kayo ang nirecognize sa Biblia na kayo yung isang katawan. Yan. Alam mo, magiging isang katawan ka pa lang. Magiging isang katawan ka lang kung kaanib ka dun sa mga naisulat ng mga apostol, lahat yung susundin mo, hindi lang bautismo. Hindi lang ginawa nyo, umanib din kayo kung ano yung sinabi nun ng mga apostol. Eh, ganun din ang gagawin namin. Hindi kami sasama sa inyo. Doon kami sa mga apostol sasama. O, pwede rin yun. Pero siyempre, ang mag-ano nun, ang Diyos, siyempre. Pwede rin yun. Pwede yun na, halimbawa, di kayo umanib dito. Ang Diyos ang nagsabi. Kasi ang Diyos naman nagtatakda kung sinong totoo eh. Limawa, hindi kayo aanip dito. Wala naman pala tayong usapan. Pag-awayan. So hindi na kami sasama sa Wala bro, wala. Wala tayo. Nagtatanong ka lang po, sinasagot lang kita. Yes po, wala po. Ibig sabihin bro, mayroong nga kalayaan kasi. Lahat tayo may kalayaan eh. Paliwanag mo lang yun. Pero hindi yan yung stand ni KDR ngayon. Kasi yung stand ni KDR, labas ng MCGI, invalid yun. Yung gawang mabuting ginagawa sa labas, invalid yun. Hindi. Yung sinasabi mo, sarili mo lang yan. Alam mo kasi Brad, yung sinasabi ni Brad, ni Kuya Daniel na labas ka sa iglesia, diba? Nandito ka na sa katawan, lumabas ka, gumawa ka ng mabuti. Invalid yun kasi nga, ang inutusan kasi ng Diyos sa loob ng bahay, iglesia ng Diyos, yun ang gumawa. Halimbawa, kung kayo pala ang totoo, okay, ang kamali nga yung sinasabi mo na okay lang yon na kahit na ikaw ay ano, na i-claim namin na kami yung umanib kami doon, eh okay lang yun. Eh, mali yung sinasabi mo, kinokontra mo din. Kaya nga eh. Kaya nga. Kinokontra ko bro, aling kinokontra ko? Ay, sabi mo kanina, di ba, okay lang yun, na i-claim namin na umanib lang din kami doon sa iglesia na yun. Kaya sinabi ko sa iyo, yung sinasabi mo na yan, hindi yan ang stand ng bro, MCGI ngayon. Dahil bro, sa labas ko, ng MCGI, yung gawang mabuti, invalid. Ulitin ko bro, ha? Sabi ko kanina sa kanya, okay lang yun na ayaw nyo umanib kasi may kalayaan kayo. Ang tanong doon, kayo ba ang tinutukoy ng Diyos na isang katawan? Kayo ba ang tinutukoy ng Diyos na iglesia ng Diyos na bayan niya sa panahon ngayon? Kung kayo yon, bahala kayo sa buhay niyo. Kung kami nandito kami, pero ang sa Diyos kayo sa Biblia, may isang katawan lang, hindi pwedeng maging dalawa. Anong katawan yon? Eh di ba yun, iglesia ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, mga tao yun. Pag sinabi kasi ni bro na iglesia, mga tao yun na sumusunod sa salita, mga tao yun na sumusunod sa Diyos. MCGI ba yun? Babalik na naman tayo, MCGI ba yun? Eh kung ang MCGI ba sumusunod sa aral, iba? Eh di yun yun. Basahin mo nga yung MCGI sa Biblia. Ang interpretation. Ibig sabihin mo pa lang, ang maging pagiging totoo yung nababasa lang, hindi nakikita yung gawa. Yung totoo yung nababasa. Basahin natin, 1 Corinto 4:6. Di ba bro? Huwag kayong hihigit sa mga bagay na nasusulat. Yun, tama. Ang tanong ko sa iyo, diba? May iglesia na Diyos sa Biblia. Ba't mo sasabihin sa akin na yung katotohanan mababasa lang sa Biblia? Hindi mali yung sinasabi mo. Hindi, sinasabi ko, hindi lang naman kasi na nababasa. Kailangan may kalakip na gawa yan. Nakikita mo kayong iglesia. Asa lang gawa nyo? Kaya nga mali nga yung sinasabi mo na hindi lang mababasa. Kasi nga, ang sabi, huwag hihigit na nasusulat. So mali yung sinasabi mo na hindi dapat mababasa. Hindi mali ang sinasabi ko, huwag lang yung nababasa, dapat may kasamang, para ka naging totoo na iglesia, hindi yung nababasa lang. Kundi dapat sa nababasa, may gawa.
Kasi bakit? Pwede mo naman sabihin na kayo iglesia, asan ang gawa nyo? Asan ang mabuting gawa nyo? Oh, dapat nakikita yan sa isang performance. Sabi, kayo, nakikita yan sa gawa. Ba, sabi mo hindi lang nababasa. Ano palatayang so may gawa? Hindi pa ng palatayang patay. So dapat nga nababasa. Kaya yun ako pang hinihingi sa'yo, basahin mo nga yung MCGI. Oh, tanong ko sa'yo, iglesia ng Diyos na sa Biblia. Sabi mo hindi katawan. Oo. Na kayo kamo yun. Oo, at tanong ko sa'yo, iglesia ng Diyos na sa Biblia, wala. Oh, nasa Biblia nga, iglesia ng Diyos, diba? Sa'yo, kailangan ba umanib sa iglesia, doon sa iglesia na yun, umanib? Kailangan ba? Doon daw gagawin. Anong tawag doon sa umanib sa iglesia ng Diyos, hindi ba member? Pero hindi kayo yun. Ay, hindi. Kung limang umanib kami, pwede mo sabihin na hindi kami yun. Sabi mo lang yun. Pwede mo sabihin na hindi kami yun. Ano? Pwede mo sabihin na hindi kami yun. Pero Diyos ang nakakaalam. Kasi ang requirements kasi yun, maliban doon sa aral, di ba? Ang requirement kasi doon, anong iglesia 'yon? O tawagin ko kaya anong iglesia ba 'yon? Anong iglesia mo na? Anong iglesia ba 'yon ng Diyos? Kasi tinatanong mo, di ba? Iglesia ng Diyos o umanib kayo? Tanong, ano ba yung iglesia ng Diyos na 'yon? Yung nakalagay sa unang Timoteo 3:15. Anong iglesia ng Diyos 'yon? Ano iglesia ng Diyos? Di ba 'yun yung bahay ng Diyos? Yung mga tao. Ano nga yun? Ano nga iglesia ng Diyos? Ano sabi doon? Di ba pag sinabing iglesia ng Diyos? Anong iglesia ng Diyos? Iglesia ng Diyos nga na buhay sa salita ng katotohanan, di ba? Oo. MCGI ba yun? Yung ba yung inaniban mo na ngayon na MCGI kayo? Yung ba yun? Eh kasi yung MCGI, yan yun kasi. Yan, gumagawa ng mabuti. Hindi naman po kayo gumagawa. Oh, yun yung gumagawa ng mabuti. Hindi nga, tinatanong ko, yung ba yun? Yung ba yung inaniban mo? Kasi yun yung nakasulat eh. Oh, di ba yung diba sabi sa unang niya? Diba sabi sa unang Korinto 4:6, huwag kayong hihigit sa bagay na nakasulat. Tama. Oh. Tama, bro. Oh, kaya nga, tanong, yung bang MCGI na inaniban mo ngayon na kay Daniel Rason, yan ba yung nasa unang Timoteo 3:15? Iglesia ng Diyos, yan yun. Iglesia ng Diyos yan. Sige nga, paano naging yan yun? Eh, di ba, Members Church of God International. Ano nakalagay sa unang Timoteo 3:15? Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay, haligit saligan. Paano naging kayo yon? Paano naging, magkaparehas ba yon? Hindi, umanib kami, member nga eh. Tanong ko sa'yo, magkaparehas ba yung MCGI dun sa Church of God na buhay, haligit saligan? O buhay na katotohanan? Ang iglesia, magkaparehas ba? Dito mo na, magkaparehas ba o hindi? Pareho yon. Umanib kami. Inglesin mo kasi bro. Inglesin mo kami. Inglesin niya natin. Kasi English yung ano niya eh. Kasi hindi niya mag-e. Sige nga, unang timo tayo, ano? Mayroon ba tayong ano dyan? Pasuyo nga po. Inglesin nga natin para ano, makita niya. Pasuyo nga. Unang timo tayo. Ano ba ba si ano? Ano po? 1 Timothy chapter 3 verse 15. 3:15. Okay. 3:15. English ano? Oh, English. Ayan. Ito sabi, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Nakalagay, sinabi ba dyan na thyself in the church, in the members church of God? International. Yun ba nakalagay? Bro, sa panahon ba na yan? Mayroon na pa kuya Daniel. Bro, yun ba nakalagay? Yung Members Church of God International ang nakalagay? O hindi? Members Church of God. Ano, iglesia ng Diyos yung nakalagay dyan? Hindi naman Members Church of God. Tanong ko sa'yo, Members Church of God International ba ang nakalagay? Hindi nga. O, iglesia hindi. Ng Diyos ang nakalagay. Oh, so hindi. So hindi. So oh. Yung lalabas, hindi MCGI, yung dapat na aniban o gagawin mo yung conclusion mo yan. Ng Diyos. Conclusion mo yan. Kasi hindi, ano sa Biblia? Hindi, nakasulat. Nakasulat sa Biblia. Kasi ano sa Biblia? Hindi sa masabi mo hindi. Di ba hindi sabi hindi? Hindi yung MCGI hindi nakasulat. Di ba sabi mo, nakasulat ba yung MCGI sa unang Timoteo? Nakasulat yan, pero yung nasa unang Timoteo hindi yan nandyan. Asan? O sige, asan? Yung member, yung mapamember ka sa Epeso 3:6. Hindi, doon sa unang Timoteo 3:15, doon tayo sa unang 3:15, iglesia ng Diyos yan, wala pang Brother Eli dyan. Sa panahon ni Kristo yan. Eh kaya sa panahon ngayon, umanib kami, kaya member na.
Nag-gets mo? So, ibig sabihin po noon, hindi kaya nakasad dyan yung Church of God International. Yung tunay na iglesia, yung nakasulat sa Biblia, hindi ba? So tinatanggap mo, bro. So, tinatanggap mo. So, tinatanggap mo na doon sa inyong Timothy 3:15 na bahay ng Diyos na sabi, doon gagawin yung utos ng Diyos, ano? Na dapat aniban, ay ang sinasabi, ay wala doon yung Members Church of God International. Hindi nakasulat. Eh, syempre, wala pa naman si Brad Daly sa panahon na yan. Iglesia ng Diyos yan, kaktivista yan. So, hindi nga nakasulat. Hindi nakasulat niya sa unang Timoteo, pero sa Biblia nakasulat yan. O, saan? Sige, MCGI? O, Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos sa Biblia. Hindi, MCGI. O, kaya ka, MCGI. Sige, basahin mo. Hindi, Iglesia ng Diyos sa Biblia. Yung pangalan, ha? O, sige. O, lumabas tayo sa unang Timoteo 3:15. Ayaw mong ipakita sa akin dun eh. O, ganito. O, sabi mo, nasa Biblia. Diba sa Biblia, o. Diba sa Biblia, o. Saan talata? MCGI, ha? Pakita mo sa akin, ha? Sige, hintayin namin, ha? Talata. Bigyan kami talata. MCGI, ha? Tanong ko sa'yo, may Iglesia ng Diyos ba? MCGI nga, ibigyan mo ako eh. Iglesia ng Diyos, yung sinasabi mo eh. Yun nga yun, bro. Umanib kami sa Iglesia ng Diyos, ayaw mo lang tanggapin. Umanib kami diyan sa sinapalatayanan na namin yan. MCGI. Hinihintay namin sa'yo eh. Sinapalatayanan namin yan. Nasa Biblia yan, bro. Asan nga? Asan? MCGI, sige. Asan? Ay, Iglesia ng Diyos. Tapos, yun sa Efeso 3:6. Saka gawa 4:34. Gawa 34. Sige nga, tingnan natin. Gis 34. Ay, Brad, international yan. Brad, ano yung live prayer meeting nyo ngayon? Papasuyo nga, bro. Saglit lang. Gis 34 daw eh. Tingnan natin sa English. Tingnan natin, Gis 34 nang gawa kung may MCGI dyan. Hindi, Brad, sabi ko doon, unang Timoteo, Epeso 3:6, saka gawa Gis 31, biblical yun. Tingnan natin kung may MCGI dito. Wait lang, sige. Ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Saan na MCGI dito? Sasangkap ka, may member ka, sasangkap ka. Sasangkap ka. Sasangkap ka doon sa katawan. Kaya nga sumangkap nga yun, kami. Asan yung MCGI? Sumangkap nga kami. Di ba bro? Ano ba talaga? Sumangkap o MCGI? Umanib, member. Isa doon sa English ano, member. Ibig sabihin, nagpa-member kami dyan sa katawan. Englishin nga natin, bro. May English pa yan. Alam mo kasi ang sayo kasi, ang gusto mo kasi magbasa sa isang talata. No, hindi yan, mali ka dyan. Ang dapat ang gawin mo yung katuwiran ng Diyos ang susundin mo, hindi yung mababasa talata. Nadaya ka dyan, Brad. Ano nadaya? Yun yung sinasabi ni Brad Daly, di ba? Dapat yung pangalan pa lang nababasa na eh. Ang nababasa sa Biblia, Church of God, Iglesia ng Diyos na Buhay, haligit sa haligan ng katotohanan. MCGI, di ba sabi mo, wala doon. Iglesia ng Diyos nga eh, inuumanib kami kay Talag sa amin, Ito. Ito sa English, makulit ka, Brad. Ito sa English, this mystery is that Iglesia through the Diyos, gospel, the Gentiles God, are healed together dyan. With Israel, members together dyan. Of one body and shares together in the promise in church, in Christ Jesus. O yun, may nabasa ng members. Pero ang sabi, members together of one body. Ito sa isang body, diba? Sa isang katawan. Tanong ko sa iyo, anong katawan na yon? Nasa sasangkapan mo? Hindi ba yung iglesia? Tama. Sa episode 18? Yan. Ang tawag, pag ibig sabihin, papamember ko, ibig sabihin, sabi kasi dyan, utos kasi yan eh, aanib, sasangkap. Ibig sabihin, kasangkap na. Pag sinabi ba sasangkap, kasangkap ka na? Hindi. Tama, sa iglesia ng Diyos. Tanong, anong iglesia ng Diyos yun? Ibig sabihin, sasangkap. Anong iglesia ng Diyos yun? Balik tayo sa 1 Timoteo 3:15, 'di ba? 'Yun yung iglesia ng Diyos. Alin 'yon? Iglesia ng Diyos na buhay, haligit sa haligan ng katotohanan. MCGI ba 'yung nakalagay doon? Tama 'yun. Yung iglesia ng Diyos, wala 'yung ano kasi MCGI ba 'yung nakalagay doon? Sa haligan ng katotohanan. Bro, so mali 'yung MCGI. So mali 'yung MCGI. Pag sinabi pa iglesia wala ng Diyos, kasama ba yung haligi sa ligay ng katotohanan? Karugtong ba yun ng haligi sa ligay ng katotohanan? Karugtong pa palagi yon ng ibig sinabi pag sinabi iglesia ng Diyos?
Ina nakasulat sa Biblia, di ba? Pag sinabi ko sa iyo, pag may nabasa ako na iglesia ng Diyos walang nakarugtong na haligi sa liga ng katotohanan. Paano yun? Mali. Ay, mali ko yung mali. Kasi alam mo, Brad, dinugtong mo yung haligi at saliga ng katotohanan. Yun ang nakasulat sa talata. Wag mo dagdagan, wag mo bawasan, brother. Kaya nga, Brad. Okay? Alam mo po kasi, yun yung naman lahat ng talata na mababasa mo na iglesia ng Diyos. Unang Corinto 4:6. Hindi lahat ng mababasa mo sa iglesia ng Diyos. May nakalagay na haligi at saliga ng katotohanan. Hindi lahat ng mababasa mo na iglesia ng Diyos. May nakalagay na haligi sa saliga ng katotohanan. So okay. Sige po, pwede yung international. Pwede rin ko bang gamitin intergalactic instead na international? Oh, eh kung sa galactic may membro kayo na kung sa galactic mayroong membro doon na nabubuhay na gumaganap ng kalooban ng Diyos, kasi international naman ng Biblia. May sinabi naman ng Biblia sa kahit ang ibang nilalang, sabi niya. O eh kung nilagay ko ng intergalactic. Halimbawa si Bes, ang pinarehistro niya intergalactic, okay lang ba? Na? Iglesia ng Diyos, intergalactic. Intergalactic? Nasabi sa Biblia kasi Brad, ano eh, international, ibig sabihin, pang kalahatan yun. Walang sinabing international. Wala kang mabasa international eh. Limited lang yung international. Hindi, buong bansa nga. Wala, buong bansa. Pag sinabi buong bansa, labas ng bansa. Kasi lang bro. Kasi lang bro. Gamitin namin yung intergalactic, ayaw mo. Oh, dahil wala sa Biblia, sabi mo, eh yung MCGA mo, di mo nga mabasa sa Biblia. Ni nandun yon, nasa Biblia yon, kasi oh, wala yung... Sige, basahin mo, asan yung MCGI? Sasangkap lang ako yung, sa katawan eh. Yung ano kasi bro, yung sa'yo kasi wala sa katuwiran. Oh. Yung sa'yo pang pilosopo. Ano katuwiran? Yung nasa talata na kayo, Timothy 3:15, di ba? Sinusundan ko yung logic. Hindi, sinunod na, ano, nabuhay. Paano mo nga sabihin hahanapan dyan? Paano mo nga hahanapin ang MCGI, yung member dyan na buo, eh sa panahon pa ng Panginoon Kristo yan, hindi pa nabubuhay. Oh, so hindi kaya so kali yung inaniban mo. Hindi. So hindi yung kay Kristo yung inaniban mo kasi sabi mo wala pa yung MCGI nung panahon ni Kristo. Hindi. Oh. Kay Kristo yung inaniban namin kaya nga umanib. May iglesia ng Diyos na. May iglesia ng Diyos na noon. Sa panahon ngayon umanib kami. Oh, tanong anong iglesia ng Diyos 'yon? Anong iglesia ng Diyos? Hindi yung iglesia na itinayo ni Kristo, iglesia ng Diyos. Mali. Ano ang iglesia ng Diyos? Iglesia ng Diyos na alin? Iglesia ng Diyos. International? Ah, syempre, sa buong bansa kami. May kaanib kami sa buong bansa. International na. Yun nga yung MCGI. Yun nga yung MCGI, sinasabi mo. Oh, yun na yun. Nagpamember kami sige, doon. Okay, okay. Sige, sabi mo MCGI. Oh, sige, basahin mo sa amin yung MCGI. Oh, basahin ko. Iglesia ng Diyos. Unang Timoteo 3:15. MCGI, ha? MCGI, ha? Oh, sige. Ay, hindi yung buo. Kabuuan ng Biblia na doon sa Biblia ng katuwiran. O dinalabas yung pangalan mo pa lang, wala na sa Biblia. Paano mo sasabihin kay Kristo kayo? Ang katuwiran mo hindi ka sasangkap pala, hindi ka sumangkap. Eh kasi nga mali na nga kayo. Bro, hindi ka ba sumangkap sa iglesia? Utos ba na sumangkap? Ang tanong ko sa iyo, utos ba na sumangkap sa iglesia na itinayo ni Kristo? Oh, tama, oh. Iglesia ng Diyos, wala naman tayong tres kids. Nang sumangkap ka, anong tawag sa iyo? Member ka ba o hindi? O, kaanib. O, member. O, kaanib. So, pwede ba sabihin na kaanib kami doon sa iglesia ng Diyos? Pwede ba namin sabihin? O, claim nyo lang yun. O, yun. Pwede namin sabihin. Kasi nga, pwede kasi sabi doon, sasangkap. Pag sinabi mo iglesia ng Diyos ka, hindi ka kaanib. Ibig sabihin, ang iglesia ng Diyos kasi nababasa doon, tatay ni Kristo yun. Ikaw sa panahon natin ngayon, nakasulat na yan, aanib ka ang tawag sa'yo, member. Mali. Yung katuwiran mo na baluktot na kailangan mo mabasa ng durdaritso. Bakit kapatid na katuwiran ng Diyos, hindi naman lahat ng panahon 'yun. Panahon ngayon, panahon noon, panahon ngayon. Hindi magkaiba 'yung Brad. Brother, ito tanong mo sa iyo. Tanong. Doon kasi katuwiran ng Diyos. Yung ano eh. Brother, First Church of God Intergalactic para may chance maanib 'yung mga astronaut. Ito brother. Sa palagay mo Brad, kung 'yun ang gusto mo, di ito, brother, mo. Wala kang mababasa na Members Church of God International, no? Pangalawa, sino yung tinutukoy ng mga hintil sa Efeso 3:6? Kasi syempre yung hintil, yung hindi pa ka mga labas sa Israel 'yun, na dating bayan ng Diyos, ibig sabihin pag
Di meron ng nasangkap sa katawan ng mga hintil nung panahon nila Pablo, nung panahon ng mga apostol. Meron na rin doon. Oh, ano tawag sa kanila? Kristiyano. Hindi ba tinawag silang Iglesia ng Diyos? Mm. Iglesia ng Diyos rin kasi lahat ng sasangkap kasi doon sa Iglesia ng Diyos na sumusunod sa aral ni Kristo, ang tawag na doon Kristiyano, anong lahi ka man. Oh, kasi tama. Sabi nga na, wag kayo, di ba sabi sa Biblia, maging, sabi di ba sabi sa Biblia, wag kayo, ba yung utos doon sa Iglesia ng Diyos na, kaanib na yun, di ba? Ang sabi doon, lumiwanag kayo sa gitna ng mga hintil. Ibig sabihin, sa Iglesia ng Diyos, kailangan may mga hintil na lumiwanag ka sa mga hintil. Oh, brother, kaya nga nung una pa man, may nasangkap ng mga hintil. Diyos, gusto ko lang... tapos may nasangkap na ng mga hintil. Sa panahon natin ngayon, hindi pa may mga tao pa na kailangan sumangkap. Paano sasangkap? Hindi sa aral ng Diyos. Kaya nga... Nalakasulat sa Biblia. Kaya so, sundin nga, mo yun, kasangkap ka na. Kasi pag hindi mo sinunod yun, nababasa mo lang, hindi ka kasangkap, conclusion mo yun, kulang mo lang yun. Halimbawa, nabasa mo doon, nabasa mo, mga kilala nila ang Diyos, ngunit tinatakwil nila sa kanilang mabubuting gawa, ibig sabihin, nabasa mo lang yun na kilala mo ang Diyos. Hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Hindi ibig sabihin, conclusion mo lang na ikaw kaanib, pero hindi ka totally na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi ka kasangkap pa rin. Ang tanong ko ganito, meron ng nasangkap ng mga hintil. Tama. Meron. O, tinawag bang members Church of God? Nang? Nila Pablo, ang mga hintil na nasangkap sa iglesia? Mga isang katawan na yun eh. Siyempre, kaanib na yun. Hindi nga, tinatanong ko lang sa iyo kung tinawag bang members Church of God. Eh, tinawag yun. Asan? Sige nga, pakibasa. Tinawag yung Brad. Sige nga, pakibasa. Just, unang Korinto, just 32 ng Magandang Balita, Biblia. Oh, sige. Hoy, nahiya ka, di ginagamit ni Bes yan, hoy. Ganun balita. Ginagawa mo ba tayo yung Biblia ng Katoliko na pagkakita ba tayo ni Besya, mahiya ka naman, grabe ka. Hindi ako mahiya pag nasa panig ako ng katwiran ginagawa. Ang mahiya pag nasa mali kang ginagawa. Eh mali nga yung ginagawa mo eh. Ang layo naman pinagsasabi mo eh. Hindi nga yan aral. Kasi Brad, wala. Kasi lang, pag sinasabi mo lang na mali ako. Brad, sa isang Brad, pangalan. Masasabi mo lang na mali ako. Pag ang ginagawa kong mali, may ginagawa akong mali. Limbawa, nalalait ako ng tao, talaga nang bubugbog ako, nananakit yun, ang maling gawa. Pero yung limbawa, yung nasa Biblia pinaniwalaan ko, hindi pa mali yun. Nakasulat yun. Wala nga sa Biblia yung sinasabi mo. MCJ mo nga, di mo nga mabasa eh. So, paano mo sasabihin nga sa Biblia yung ginagawa? Anong talata daw? Unang Korinto, ano? FPS? Yes, ano yun? Yes, 32 ata yun? Nung unang Korinto yata? Yung sa Magandang Balita, Biblia. Magandang Balita, Biblia. Ay, hindi ba? Di ba ang labas na Israel? Yung mga Hodyo, Magrigo, Hodyo. Yung kasi yung mga Grigo, kasi hindi kasi yung mga Israel yan eh. Mga hintil yan eh. Kasi labas ng Israel, hintil eh. Kaya, yung mga Grigo kasi, saka Hodyo, yung Grigo, hintil yan. Tinawag na yan ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Sige nga, basahin mo na lang. Basahin mo. Ay, kasi Brad, katwiran yung akin, di ba dapat sasangkap ka sa iglesia, sasangkap ka, di ba nakalagay sa Biblia member? Tama. Wala ba sa Biblia yung member, wala ba? Tama, sasangkap, pero ang itinawag ni Pablo. Ano sa'yo, member ba yung member ba? Wala ba sa salitang member sa Biblia? Wala po. Ay, hindi, nandun. Nasa Epeso 3 size yun, na binasa mo kanina. Hindi, okay. Pag sinabing sasangkap ka, doon sa sa English Revised Version, 'di ba sa English Revised Version meron doon members of the actually Brad, hindi naman po pinag-aawayan yung pagsangkap eh. Agree kami sa iyo. Kailangan mo mag-member ko, tama ka, magkasangkap. Ang tinatanong namin kung saan.
Saan FPS? Kasasangkap? Sorry. Mawalang galang. Saan kasasangkap? Ng ganito yun. Yung iglesia ng Diyos kasi, bro. Sis, ganito yun. Ayaw magparaan. FPS, paraan lang po, ano. Oh, sige, sige. Yung sinasabi nyo po kanina na, ano, na G32 ng unang Korinto, wala pong salitang member dun sa original Greek. So, saan po nakuha yung member? Hindi kasi sa ang tanong po kasi doon yung tinawag ba yung mga hintil na kaanib sa iglesia? Ayun po yung tanong po ni Valar. Opo, tama po. Di ba po yung mga Hodyo o Grego, di ba po yung Grego, hindi po yung Israelite, di ba? Nasa mga kahintilan yan sila. Opo, tama po. Ibig sabihin, yung mga Grego sa kahodyo, tinawag na sila na iglesia ng Diyos. So, hindi po member. Ano po yun? Hintil po yung sila. Halimbawa po, hindi ka po sumangkap. Hindi ka po sumangkap doon sa isang katawan o sa mga gumagawa ng mabuti. Ang tawag sa'yo, hintil. Naiintindihan po namin yan. Hindi, brother. Ito lang magiging tanong ko sa'yo, brother. Kasi sa mo mababasa na yung mga hintil na sumangkap na sa iglesia, tinawag na Members Church of God. Yun po yung tanong ni Sir, ni Kuya Valar, no? Hindi ba nga, di ba sa sasangkap, di ba ang utos sumangkap ka? Tresa is, oh, members, tanggapin na, members, tinawag na, na members, etong nasa Tresa is, yung mga Gentiles. Oh, ang tanong ko ngayon sa'yo, saan ngayon tinawag nila Pablo na ang mga hintil ay members of Church of God? Eh di, yung sa Efeso, yung mga ano, sumangkap sila, yung tawag na doon, member na. Oo nga po. Kaya nga, asan nga yung Members Church of God? Yun lang naman eh. Yun lang ang gusto kong mapakita mo. Ganito yung bro, kasi hinahanap po kasi sa akin mismo, member na tuloy-tuloy na itinawag. Ang ibig ko sabihin lang sa akin kasi, yung katuwiran sa akin ito, ng Diyos. Ano tawag ni Pablo? Ano tawag ni Pablo sa mga hintil na nasangkap sa katawan sa mga nasa Korinto? Ano tinawag? Iglesia ng Diyos. O, so walang members? Hindi, kasi sumangkap nga sila eh. Ang tawag sa nila member na pag sumangkap. So hindi kailangan merong may members? Papamember ka. Ang tanong ko lang, hindi kailangan itawag na merong pang members. O, pero halimbawa, sabihin na lang natin bro, hindi ka tatawag sa member. Pero sumangkap ka ba? Hindi, brother, wag mo munang anuhin. Interpret, huwag mo interpret. Kasi tama yan eh, tama na naman yung... Tama naman pala eh, ibig sabihin, pag hindi ka tinawag na member, pero kailangan mo ba magpa-member? FPS? O yun, nagpa-member ka, mali ba na sabihin mo ikaw ay member doon sa katawan? Ang tao, hindi, okay yun, brother. Walang mali po doon. Brother, walang mali po doon. Pag nagpa-member ka sa isang organization, member ka pa doon? Ano ba itinawag ni Pablo? Hindi sa tinawag ni Pablo, bro. Ang sabi kasi doon, pag nagpa-member ka ba sa iglesia, anong tawag sa'yo? Itinawag ni Pablo, iglesia ng Diyos. Pero member ka doon. Hindi kailangan na nandun pa yung salitang member. Sabihin na lang natin na hindi wala yung salitang member doon, pero member ka doon. Member? Mali ba yung sabihin na member ka doon? Mali ba yun? Ngayon. Ito nga ang tanong ko sa'yo ngayon. Hindi, tanong ko nga sa'yo, bro. Halimbawa, wala sa salita ng member. Mali ba na ikaw ay member ka doon? Mali ba yun? Pagka ikaw ay nagdugtong ng member, ikaw ay iba na doon sa iglesia ng Diyos. Ay hindi, hindi dugtong yun. Nasa Episo 3 sa yan. Sasangkap ka nga eh. Conclusion mo lang yun. Brad, halimbawa, ikaw ay iglesia ng Diyos. Ikaw ba may-ari ng... Kung ang mga hintil, tinawag na iglesia ng Diyos, kasangkap na ng sumangkap sa katawan, walang members, walang members Church of God. Tinawag lang na iglesia ng Diyos. Kayo ngayon, eto, mga hintil din, sinasabi nyo lang yan na kayo'y nag-member. Kaya nga po, mali mo ba tawagin kami ay member sa iglesia? Mali po ba? FPS, ganito, no? Ang bro, sagutin mo, mali FPS. Po ba na kami ay
tatawagin, papamember kami doon sa iglesia, mali po ba? FBS, hindi nga daw po. Kaso, ang problema po, hindi nyo po sinasagot yung tanong ni Valar. Ayun po yung problema. Hindi naman po mali yung sinasabi nyo, no? Pero iba po yung tinatanong ni Valar. So, ang tanong niya po, kailan or saan tinawag ni Pablo na Members Church of God, kasi wala naman po doon sa mga binigay niyong talatang ganun yung tinawag sa kanila. Yun po yung kailan, problema. Kailan saan tinawag ni Pablo at saka saan? Na tinawag niya, ito po, specific po yung tanong. Members Church of God, yun po yung tanong ni Valar. Opo, ayun ano po. Yun, bro? Bro, yung sagot ni, ang tawag ni kasi ni Pablo dyan, pang general terms yun, hindi naman specific eh. So wala pong kasi, ganun. So, kasi pag sinabi mo kasing general terms. Opo, pag sinabi po kasi general team na iglesia ng Diyos, matik 'yon. Member sila doon kasi umanib sila. Opo, madali naman po sagutin na meron o wala 'yung tanong ni Valare. Kung ikaw lang po ay sasagot ng diretso doon, sasabihin niyo lang po wala kasi naiintindihan naman po namin 'yung kapatid. Oh, po. Ayun, bro. Pero, salamat sa bro sa na ano mo. Pero wag sabihin na conclusion mo lang. Yung wag sabihin sana na hindi nga po, lang may po, sabi niyan, hindi. Yung parang ganoon. No? Alam niyo po kung bakit ganoon po yung sinasabi nila kasi hindi niyo po sinasagot ng diretso. Ano po ba magiging problema pag hindi niyo po sinagot ng diretso? Eh, sumasagot nga po ako, sabi kasi nila, wala hindi daw po, member. Sumasagot nga po ako nasa Biblia, Episo 3:6, meron nga pong member. Oo nga po, naiintindihan po namin pong merong member kasi nga nag-umanin. Ang tinatanong po, kailan tinawag ni Pablo? Sa ang talata, tinawag ni Pablo yung na yung mga kaanib ay Members Church of God. Yun po yung tanong ni Valara. Yung mismong tinatawag ko, yung mga member, hali kayo dito, parang gano'n. Hindi po gano'n. O, kayong tinawag, Members Church of God, yun po yung tanong ni Valara. Tama po ba, Valar? Correct me if I am wrong. Kasi si FPS po, sa pakiwari ko po, ay hindi po sumasagot ng diretso. Baka mayroon po iniwasan. Po, hindi nga sumasagot eh. Babalik lang ng tanong. Opo. Tapos gusto niya yung tanong niya sagutin. Opo. Eh hindi naman po kasi yun yung tanong ninyo. Eh maliwanag naman po yung tanong ninyo. Umiiwas po siyang sagutin. Hindi ko po alam kung bakit. Yun po ang pakiwari ko. Baka po sa ibang nakikinig ganun din po. Yun lang, oh, napakasimple. Kailan tinawag ni Pablo na ang mga hintil na nasangkap, ha? Naging member. Ito na, ha? Naging member sa katawan. Kailan tinawag ni Pablo na Members Church of God? Tinawag siyempre, na, wala. Bro. Anong panahon? Anong talata? Ito, bro. FPS, bro, wala kang nababasa na isinulat ni Pablo, pero siyempre sa diwa, nandun yun. Ah, wala. So, wala tinawag pong mababasa. Yun. Okay po, sige po. Ayun, sir, wala daw pong mababasa ng ganun. Oh, so, ngayon, ito pa lang mga hintil na nasangkap sa katawan, hindi na pala kailangan tawaging Members Church of God. Ah, dahil automatic na yun. Automatic na sila'y member. Brad, yun ang gusto ko ipunto sa'yo. Oh, pero ang itinawag lang, Iglesia ng Diyos. Ha? Mapa ikaw ay Hudyo, mapa ikaw ay hintil, at ikaw ay hintil din. Sa panahon natin ngayon, gusto mong umanib sa Iglesia ng Diyos, eh bakit ka papatawag pa na Members Church of God? Eh ang tawag lang ni Pablo, Iglesia ng Diyos. Kasi, bro, palibawa, at tatanungin ka, anong reliyon ka? Sabihin mo ba Iglesia ng Diyos ako? Ay, hindi. Di ba pag tinanong ka, ay ano, kaanib po ako sa Iglesia ng Diyos. Di ba ganun po ba ang proper nun, di ba? Ay, hindi. Mali. Mali yun. Bakit po? May figure of speech po na tinatawag. Isa po sa figure of speech yung kahit yun ang proper noun ng isang organization, pwede mong itawag sa sarili mo yon. Figure of speech po yun ang tawag po sa ano grammar. Hindi, gusto ko lang i-correct yung etong kapatid ano, yung iglesia ng Members Church of God, hindi yan ang relihiyon. Yan ang itinawag. Ha? Yan ang itinawag sa mga sumangkap sa katawan. Yan ang itinawag, hindi yan ang relihiyon.
Kaya yung tanong mo, ano ika-relihiyon mo? Ah, Members Church of God. O anong relihiyon mo? Iglesia ng Diyos. Mali. Hindi relihiyon yan. Conclusion mo yan po. Kita mo. Ganyan din ang sagot mo. Tapos ako, ayaw mo kung sasagot ng conclusion mo. O, tapos ikaw, ganyan. Kasi bro, yung conclusion ko kasi, sinabi mo kasi, bawal ka tawagin member. Eh, nasa katwiran kasi ng Biblia kasi na kailangan sasangkap ka. Hindi relihiyon yan. Sa parts ko naman, walang mali doon na tawagin ako ng member kasi sumangkap nga po ako. Hindi, so walang mo, mali doon. Para sa parts ko, no? Ang tanong mo kasi, anong relihiyon mo? Hindi naman relihiyon yan eh. So ibig mo sabihin, Katoliko, relihiyon? Iglesia ni Cristo, relihiyon? Yun ang paniwala mo? Yun ang tawag sa relihiyon? Di ba po pag nag-fill up ka ng ano, kalagay ng religion, tapos sasagutin mo. Doon ka ng kamali. Roman Catholic. Hindi yan ang religion. Yan ay pangalan ng sekta, pangalan ng grupo. Hindi yan ang religion. Doon ka ng kamali. Yun ang religion. Ibig sabihin, yung mga sumasamba, religion is mga tao na sumasamba sa Diyos, pinagsama ng Diyos. Hindi ba tawag doon religion? Tama. Di ba sa pag sinabi anong ibig sabihin sikta 'yun, sikta. Kaso lang para bang sa parts mo iniiba mo lang para masabi mas magaling ka doon sa pagpapaliwanag. Pero hindi naman 'yung punto talaga doon, bro, na ang punto talaga doon, hindi naman tayo noon talaga sa ibig sabihin na 'yun talaga ang tawag, 'yun talaga 'yung ano. Kasi kahit nasa tama ka pa na katawagan, kung hindi ka naman sumusunod, invalid. Wag mo dyan dalhin, brother. Hindi naman yung pinag-uusapan . Ikaw kaya naman, yung mga paligoy mo, ano eh. Wala akong ibig sabihin doon kasi totoo yun sa akin. Ibig sabihin, kahit... Ito, para itama ko na lang, brother. Para itama ka, pag sinabing relihiyon, ito yung kung sino yung sinasamba mo. Halimbawa, ikaw ay Muslim. Ano relihiyon mo? Islam ka. Anong relihiyon mo? Muslim. Pagka ikaw ay ang sinasamba mo si Buddha. Anong relihiyon mo? Buddhist. Pagka ang sinasamba mo yung mga Diyos-Diyosan sa India. Anong tawag sa iyo? Hindu. Yun ang relihiyon. Ikaw pala ang mali . Kasi ang ibig sabihin, 'di ba? Dalawang ibig sabihin ng relihiyon. Ibig sabihin, yung religion, yung mga itinawag, mga religion, hindi yung iba yung sinasamba. Ibig sabihin, kasi yung sinasamba mo, Diyos-Diyosan o yung tunay na Diyos. Iba yung, ang religion, bro, hindi yung si mismo yung ano, hindi yung tawag doon sa sinasamba. Ang tawag sa religion, pagsamba doon sa sinasamba mo. Okay, sige, red herring na tayo. Ano, FPS, meron akong tanong. Pasensya na, kapatid na pala. Ganito, FPS, sabi mo, pag sumusunod, yun yung tunay na reliyon. Yun ba yung gusto mo sabihin? Basta't sumusunod sa aral? Opo, kasi sumusunod ng buo. So walang kulang, ganito, no? Yung pag-inom ng alak, masama yun? Masama po yun. Pag nalasing ka... Yung pag-inom naman ng alak, sa Biblia naman kasi, okay lang yun, pero pag malasing ka, bawal yun. Yun na lang po yung salita, FPS, no? Hindi naman po kami, nakakaintindi naman po kami dito. Pasagot na lang po ng diretso yung tanong. Kung yung pag-inom ng alak masama, yung pagbebenta po ng alak masama po ba yun? Masama din po yun? Masama po ba yun? Okay. Pag may naipakita po kami sa'yo nagbebenta ng alak, negosyo, ng isang tao nagbebenta ng alak, masama ba siya? Pag yung tao, masama yun. Limbawa, membro ka, hindi ka sumusunod . Masama yun. Okay. Sige. Kanino pong negosyo yung salut? Yung salut, ano yung bro? Paninira yun? Hindi naman talaga kasi totally sa inyo na yun. Kebadeli yun. Hindi po ako naniniwala sa mga paninira. Naniniwala po ako sa aral. Salut, nagbebenta ng alak, no? Opo, naniniwala po ako sa aral. Halimbawa, may mali silang ginagawa doon. Gagawin ko ba? May mali ngayon . Ang tawag po dyan, FPS, ang tawag dyan sa logical fallacy na yan, special pleading.
yung ina-apply mo sa iba, hindi mo ina-apply dun sa mga gusto mo lang na i-apply. So, tawag dyan logical fallacy. I think you need to work on that kasi kung ina-apply mo yung isang rule sa karamihan, hindi mo naman pala ina-apply sa iba, parang ay sa isa, dahil special siya sa paningin mo, hindi magandang ano yon, hindi magandang argumento yon. Sa sinasabi mo lang na paninira, ikaw ba ay nagpunta na ng Brazil at sa salute, FPS? Kasi Brad, ganito yon. Di ba sabi mo, di ba, FPS? Kasi Brad, ganito. Di ba ang sabi mo, ang tanong mo, aral, ba't napunta ka doon sa salute? Paninira yun, di ba? Aral ang pinag-uusapan natin eh. Yes, di ba, yung pagsunod sa alak, kaya nga tinanong muna kita, yung pagbenta ba? Oh, di ba, tama yun. Sapat na po yun. Pero kung pagdagdagan mo na, dagdagan mo, sino ba may-ari ng salot? Ay, papunta ka na sa paninira. Ba't napunta ka doon? Hindi po paninira, ganito po. No? Hindi, yes. Hindi. Ba't ka napunta doon? Ang pinag-usapan natin, aral. So, hindi ba, okay. Diba may itinatanim sa'yo si Satanas na binubulong na, yes. Sige, dalhin mo doon sa paninira. Sige, FPS, nakapunta ka na ng Brazil sa salot? Sa Brazil, hindi pa po. Baka ikaw nakarating na po doon. Yes po, opo. Oh, pero ibig sabihin ba sapat ba 'yun na para patunayan mo sa akin na ano na sige po pakita po natin. Ano po pang gusto niyo ebidensya? Ano pong mga ebidensya ang tatanggapin niyo? Alam mo bro, hindi ako naniniwala sa mga ebidensya niya na, lalo pa galing sa kaaway. Hindi po naniniwala sa ano ebidensya na galing. Opo, naniniwala po ako sa banal na kasulatan, Brad. Naniniwala po ako sa banal na kasulatan. Yung galing po sa ano sa kakampi, okay lang po ba sa inyo 'yon? Hindi bro, hindi po ako naniniwala sa galing sa mga... Opo, hindi po. Hindi pa rin hindi. Po. So wala pong magpapaniwala sa inyo kahit ebidensya na galing sa... Naniniwala po ako sa banal na kasulatan. Halimbawa, isang kapatid, gumaganap po siya, umiinom po siya ng alak. Hindi ko pero po yung gagawin. Yung FPS, yung pagtupad po ba, nakasulat po ba? Kunyari, ikaw, lahat po ba ng tinutupad mong aral at hindi mo tinutupad na kasamaan, nakasulat po ba sa Biblia yon? Lahat ng aral? Hindi po, ikaw po, pag tumutupad ka po ba ng mga gawa ng mabuting gawa or kapag gumagawa ka ng kasalanan na isusulat mo po ba 'yon? Makikita po ba 'yon sa Biblia or sa kasulatan? Parang medyo ang punto ko, ang pinupunto mo po ba? Hindi ako sabihin ko ha. Ang pinupunto mo ba lahat ng ginagawa ko nakasulat sa Biblia? Parang ganun po ba? Yes po. Ganun po ba? Ganun po ba 'yung nangyayari or hindi? Oh, syempre 'yung nakasulat sa Biblia dapat gawin. Hindi po, mali po. Ganito po. Mali po 'yung pagkakaintindi niyo. Ulitin ko po 'yung tanong ko, no, FPS. Sabi niyo po kasi naniniwala lang po kayo sa kasulatan, sa Biblia. Sa anumang kasulatan o kung anuman po 'yan, no. Ngayon, tinatanong ko po, lahat po ba ng gawa mo? Lahat ng ginagawa mo bilang ikaw isang tao, no, na sumusunod sa kasulatan, 'yun po ba ay nasusulat or naisusulat sa kasulatan? Hindi 'yun naisusulat, bro, nakasulat na 'yun. Hindi po. Nakasulat na 'yun, susundin. Ako 'yung susunod ganito, po, hindi po 'yun. FPS, ako 'yung susunod, no? Sa nakasulat, hindi po 'yung ang nakasulat ang susunod sa akin. Hindi po ganun yung ibig kong sabihin. Parang ganito. Sabi mo kasi yung ginagawa ko nasusulat. Hindi po, bibigyan po kita ng example. Si FPS, nagbigay ng burger sa nagugutom. Naisusulat ba yun sa kasulatan? Naisusulat. Hindi nasusulat ha, naisusulat. Sa kasulatan? Naisusulat yun bro, sa ano? Doon sa... Hindi po, sa nasusulat na nababasa ngayon, sa kasulatan na nababasa natin ngayon. Oo o hindi. Ay, mali ka, Brad. Paano mo? Yung nasusulat o so, nakasulat, bro? Kasi nakasulat sa Biblia kasi, nakasulat yun, hindi nasusulat. Oh, tama po yun. Pero pag sinabi mo na ang gagawa ko nasusulat sa aklat ng buhay, oo. Okay. Tama yun. Pero pag sinabi mo na ang gawa ko nasusulat doon sa nakasulat na mababasa ngayon, ay, Brad, mali ka doon. Nakasulat. Mali nga po. Yung nakasulat po sa Biblia, yun ang sinusunod ko, hindi po yung ginagawa ko ngayon, yun ang nasusulat sa Biblia. Yun nga po yung ipinupunto ko sa FPS, so hindi po. Yun naman pala, bro, yung pagtatanong mo lang po yung ano, medyo... Hindi nga po, naiintindihan nga po eh. Oo nga po, yun nga po yung tanong ko. So hindi po naisusulat yung mga gawa ninyo ngayon sa Biblia or sa anumang kasulatan, tama po? Sa anumang kasulatan, pag sinabi mo sa anumang kasulatan, may kasulatan sa langit, yung kasulatan po, ng... Oo, may kasulatan doon sa langit na lahat ng gawa mo, masusulat doon.
Okay, sige po. Okay na po. Naintindihan ko na po yun. Sir FPS, ngayon po, balik po tayo sa tinatanong ko kanina. Sabi niyo, naniniwala lang kayo sa nakasulat. Ngayon, pag yung mga ibang tao, yung leader, yung ministro, yung manggagawa, gumawa po ng mabuti at masama, sa paano nyo po makukumpirma yon? Na? Na gumagawa sila ng masama or mabuti. Siyempre, pag makukumpirma ko yun, kung talagang nakita ko naman ng kung ikaw lang po talaga ng sarili kong mata. So, pero yung libawa mag-FPS. Hmm? To see is to believe po kayo doon, Sir FPS. O kasi kung ako ang libawa, pinapangaral naman ng mga ngaral ko ay nasa Biblia, pero tapos siya pala nangangalunya, tapos siya pala may ginagawa at mismo ng lalayasan ko yan. Lalayasan niyo po pag nagbenta po siya ng alak. Pag nagbenta po ng alak? Oo, nagbenta po siya ng alak. Pero kailangan niyo pong makita mismo, ganun po ba? Oo, siyempre sa sarili ko mismo ng limbawa, paano yun? Umiinom, tapos paano nagbibinta yun, mismo ng nakakalasing na alak. Yung mga ganun. Paano yun, Sir FPS? Yung mga ganung bagay, patay na po kasi siya eh. Ano wala po? Ka na pong chance na makita yon, kasi patay na po siya. Kung wala chance na po, bro, kung wala po akong chance na makita, hindi lang kasi ako maghahatol sa kanya ang Diyos. Ganun po. Ibig po ba sabihin? Yun ay susundin ko yung gawa ni yung ginawa ng mga ngaral na yun. Hindi, ang gagawin ko pa rin yung ipinangaral niya na sinasabi niya na nakasulat din sa Biblia. Kaso damay ka dun sa hatol sa kanya. Hindi, bro. Madadamay ako kung mali ang ginagawa ng kung ginagawa ko rin yung mali niya na ginagawa. Okay, so ibig po sabihin. Halimbawa, bro, bibigyan kita ng sample, yung mga ngaral sa Katoliko nagtuturo ng pagsama sa Diyos-Diyos at nanatili ka dyan. Damay ka dyan. Pero halimbawa po, yung mga ngaral nagtuturo ng ayon sa Biblia nakita mo naman kung nasa Biblia. Tapos sa bandang huli, tumalikod. Ay, sabi sa Biblia, 'di ba, yung mga gawa mo dati na mabuti, hindi alalahanin ng Diyos 'yon. Pero okay, ikaw member na nagpapatuloy ng mabuti, mas maliligtas ka pa doon sa mga ngaral mo. Okay. Sir, ito po yung susunod kong tanong. Si Manalo ba masama? Si Felix. Kung puso ang paghahatulan, kung sa puso, ang Diyos ang nakakaalam noong masama ba siya o hindi, hindi ko siya pwede hatulan. Pwede siyang mabuti. May buti siya din na ginawa kasi siyempre. Siyempre, nag-aruga siya ng anak. Ang Diyos ang hatol yan, ang Diyos. Si Manalo po ba mabuti siya? Kung para sa akin, hindi ko mahatulan. Hindi nga po, ikaw nga po. Sa palagay mo mabuti siya o hindi? Hindi nga ako maghahatol sa kanya kasi hindi ko alam ang kanya. Bilang mga ngaral. Kung sa palagay ko, sa pagkatao niya, hindi ko siya hatulan kung masama siya o mabuti. Yung mga paring Katoliko, masama ba sila? Hindi ko rin siya hatulan sa sarili nila. So hindi rin po bilang mga ngaral. So lahat ng mga ngaral mabuti para sa'yo? Ganito yan, bro. Hindi ko sila sasabi ko, hindi ko sila hahatulan. Hindi ko naman po sila hahatulan sa'yo. Pero bro, yung sabihin mo sa akin, masama ba yan sila? Masama ba? Ba't ko sasabihin sila masama o mabuti? Hindi ako mag-ahatol. Pero, ang masasabi ko lang, bro. Ganito po. Pasensya na po, ganito po. Ang paghatol po kasi kung maliligtas o hindi maliligtas. Pero pwede mo nang sabihin ngayon kung mabuti siya o hindi. Diba? Sabi nga, wala sa masasama na makakaunawa. So, yung mga tao ba na yon nakakaunawa o hindi? Hello, bro. Yung mga tao na ba yon, yung mga mangangaral na yon nakakaunawa o hindi? May mga mangangaral na nakakaunawa, may mga ngaral na hindi nakakaunawa ayon sa Biblia. Hindi lahat. So, sino po yung mga hindi nakakaunawa? Siyempre, yung hindi nakakaunawa, yung walang karunungan. So, yung mga walang karunungan, pwede po ba kayo magbigay ng example? Santiago 3:13 po. Basahin niyo po. Example na sino po yung mga yon?
Hindi, ang karunungan na tinutukoy ko doon kasi, yung karunungan na tinutukoy ko doon, okay, sabi ko, yung sa Santiago 313, no? Pakibasa na lang po. FPS, malayo po tayo dun sa sagot, ano? Doon po sa sinabi ng Diyos, wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas, mga kakaunawa. So, sino po ba yung mga makakaunawa? Siyempre, yung makakaunawa, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Tulad po nino. Ng mga ngaral na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Masasabi ko, masasabi ko sa sarili ko, ha? Sa paningin ko, siyempre yung mga ngaral ko, kumaganap ng kalooban ng Diyos yun. Oo, oh, okay. So yung ibang mga ngaral, hindi. Hindi sila nakakaunawa. Sa palagay ko, wala sa kanila yung pagkaunawa sa pagdating sa Biblia, sa pagdating sa Biblia. Pero sa pagkatao nila, hindi ko sila husgahan. Hindi nakakaunawa, Sir FPS. Hindi ko naman po pinapahusgahan sa inyo. Sabi ng Biblia, wala sa masasama na makakaunawa. Okay? Ngayon po, dun po sa mga hindi nakakaunawa, masasama po ba sila? Sa paningin ng Diyos? Sa paningin nyo po, kung sa paningin po ng Diyos masama, sa paningin nyo po ba masama? Kung may ginawa sila na labag sa banal na kasulatan opo, para sa po, akin, masama yung ginagawa nila. Regardless po, opo, sabi ng Diyos, yung inari niyang masama, huwag mong aariing mabuti, di ba? Tama. Okay, so sa paningin po ng Diyos, masama sila. So masama po ba sila para sa paningin mo? Kung sa paningin ng Diyos ay masama sila, yun din. Kung saan sila masama sa paningin ng Diyos, siyempre, masama okay na rin sa akin. So masama po si Manalo. Kasi hindi siya nakakaunawa eh. Sa paningin kung ng sa Diyos, paningin ng Diyos. So masama siya para sa'yo. O kung sa paningin ng Diyos. So masama nga siya para sa'yo. Yes, kaya nga po, di ba bro? Kung sa paningin ng Diyos masama siya, masama rin para ganito sa akin. Po, Sir FPS, ganito po, hindi naman po siguro ako tatanga-tangahan dito. Huwag niyo na po akong patutsadahan. Diretsahan na lang po tayo para mabilis ang oras. Ano po? So masama po, okay po. So ngayon, ang tanong ko, gaano ka nakakasiguro na masama nga sila? Eh, hindi mo naman nakita yung mga gawa nila. Hindi mo nga naatan. Kung paano ako nakasiguro? Kasi sabi ko, kasi nakadepende ako sa sabi ko na kung masama sila sa paningin ng Diyos, masama din sa akin. Ah, okay. Sige, ganon. Ganon. So, ikaw hindi mo nakita yung gawa nila, hindi mo rin nakita yung gawa ni Soriano. Opo, hindi ko sila husgahan sa kanilang mga ginawa, sa kanilang pansariling kalooban, sa kanilang pagkatao. So, may chance na po pwede rin silang mangaral na totoo rin sila. Eh kung pwede rin sila, lahat naman ng tao pwede mangaral. Ah, okay. Opo, Nemi, lahat naman ng tao pwede mangaral. Yung natotoo po sila. Po? Natotoo rin po yung sinasabi nila. Ano po sabi mo po? Na yung may chance na totoo lahat ng sinasabi nila. Ay, hindi po lahat. Ah, pag ako po yung, limbawa, kagaya ko po, kasi kung bakit wala ako sa kanila para sa akin, hindi po lahat kasi wala ako sa kanila eh. Ah, so ang ano nyo po, ang pamantayan nyo po para masabing totoo or tama ang isang bagay ay depende po sa kagustuhan ng opinion ninyo, tama po? Hindi po, hindi po sa ganun. Sa Biblia po, nakabase, kasi sabi sa Biblia, di ba po, sabi okay, sa Biblia kasi, ano yung, kumbaga, 4:1 ba yun ang unang Juan na, gawin niyo sa suriin niyo mga minamahal, huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu kundi subukin niyo ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, 'di ba? Okay. Ang pagsuri kasi doon kung sila ay, ang pangangaral ba nila ay nakatama ba sa Biblia, pero kung tama naman po sa Biblia, paniwalaan po 'yon. Naiintindihan ko po, Sir FPS, ganito po oh. Ito po ang conclusion ko sa mga sinasabi ninyo. Hindi nyo po papaniwalaan kahit anuman pong ebidensyang ipakita sa inyo, galing man sa kaaway o galing sa sakakampe, kung mali ang ginagawa ng mga ngaral nyo. Hindi nyo po papaniwalaan kahit anong ebidensya ipakita sa inyo. Okay. Una, yun po yung una. Pangalawa, pwede palang maging mabuti si Manalo at lahat ng sinabi mo kanina po pwedeng hindi rin totoo, pwedeng totoo rin sa kanya. Okay. So, yun po yung opinion ko sa mga sinasabi nyo ngayon. Kasi kanina po, magiting na magiting yung pinagtatanggol yung mga pinaniniwalaan nyo eh. Ngayon po parang lumalabas, hindi na po ganun. Yun lang po ang aking opinion. Ano po?
Opo, yun nga. Opinion niyo po yung kalayaan niyo. Kalayaan niyo po yun, bro. Na, ano, pero sa, para sa akin, bro. Para sa akin kasi, yung Diyos kasi. Ganito po. May, ito po ang last question ko para sa inyo. Sa palagay niyo, sa pag-akyat niyo po dito, ano po ang na-achieve ninyo? Na-achieve? Opo, sa pakikipag-usap nyo po sa amin dito, ano po ang na-achieve ninyo? Sa palagay nyo, may napagbalik loob kang isang kaluluwa? Hindi po ako, sa palagay ko po bro, wala akong ano, ang Diyos kasi ang magbabalik loob, hindi po ako. Diba, parang taga, pwede ka umakay, pero ang magbabalik loob kayo, ang magbubukas ng puso ang Diyos. Sa pag-akay po, sa palagay nyo po, may na-akay po kayo? Eh kung depende sa Diyos, kung libawa, kung sa pakikipag-usap po sa inyo, eh hindi naman totally na para bang, ang sabi ko eh, pagbalik loob kayo. Ibig sabihin, aalamin ko lang, inalam ko lang naman ba kung bakit it, kagaya po ni Brad Broccoli, subscriber po ako yan kasi nga, taga-sunod yan ni Brad Eli. Nung napagbuksan ko kanina, bakit ganito na mga pinagsasabi nito? Bakit nawala na siya doon sa panampalataya dati na parang kasama ko siya, kaisa kami ng pananampalataya. Doon ako nagkaroon ng parabang nagtakabat ganito. So, sa time na yon, nag-ano po ako, gusto ko na makuha yung panig nyo na gusto ko lang malaman. Doon sa inasal nyo po, Sir FPS, doon sa inasal nyo po, sa palagay nyo po may matitisod sa inyo, sa inasal nyo po kanina. Ano pong klaseng asal po? Yun po sa hindi po maayos na pakikipag-usap para po kayong galit. Sa palagay nyo po may natisod. Ay, nasa tao lang yun? Hindi po, tanong ko lang po. Sir F, sa palagay nyo nasa lang tao po yun kung matipiso rin siya o wala kasi. Po, tanong ko po sa inyo, hindi po depende sa ibang tao, no? Yun sa inyo po, kayo po ba ay may natisod o wala? Natisod diyan? Wala po ako alam. Hindi po ko alam kasi hindi ko naman po alam ang mga puso niyo lahat diyan na natisod ba kayo sa salita ko. Kung halimbawa, sige, ayan po. Bro, ganito 'yon, bro. Sir FPS, kung halimbawa sa yung sumasabat, 'yan po, sa palagay niyo nakakatiso diyan o nakakapagpatibay? Dito sa ano sa sinasabi ko? Ako po, kung ako po, kausap niyo po ako, ganyan po kayo makipag-usap sa akin. Sa palagay niyo natitisod ako o tumitibay ako sa pananampalataya? Hindi ko po alam kung natitisod po kayo sa akin. Ako po natitisod po sa ganyang ugali. Opo. Ah, okay po. Nasa sa inyo lang po yun. Ito po yung babasahin ko pong huling talata para sa inyo. Tapos titigil na po ako ng pagsasalita. No? Marcos 9:42. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilyang bato at siya'y ibulid sa dagat. Ano po yan? Ano po yun? Marcos 9:42. Ano pa pakibasa po? Ulitin po natin ha. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulid sa dagat. Opo, tama po yun, bro. Opo. Ayun po. Tama po 'yun. Siguro, tama po 'yun. Ano po, pagbulay-bulayan niyo po 'yun. Tama talaga po 'yun kasi hindi naman po kayo, hindi naman po kami ikaw kaanib kung sa pagsabihan ka naman namin, sabi naman sa Biblia. Sabi naman po sa Biblia kasi na pagsabihan mo naman sila kumbaga ng masakit salita kung mali. Naanib po ako nung ano, June 6, 2000. Opo, naanib po kayo, bro, pero humiwalay po kayo. Ibig sabihin, hindi po kayo naging hindi ka na po namin kaisang diwa po kapananampalataya. Ganito po. Okay, sige, ganito po. Hindi lang po ako yung nakikinig, no. Ilan pa ang viewers natin ano? Ilan ba ang viewers natin to? Broccoli sa Facebook. May mga kaanib din, no. Ang daming comment, FPS, check mo kung hindi ka aware, nagagalit sila sa iyo kasi nakikipagtaltalan ka daw. Sa palagay mo, tumibay yung mga 'yon o natisod sa iyo? Bro, hindi po ako pumasok dito para mangaral. Kaya hindi mo kailangan na matisod. Pumasok po ako para alamin ko bakit nagkaganito yung mga ito, mga kapatid ito na matitibay dati. Hindi nga siya. Ako, natisod ako kay Daniel. Kani pa ako nun, ha? Nagbigay si Daniel ng katitisuran. Ayun naman pala. Kasi, sabi naman sa Biblia kasi,
kung hindi ka kung natitisod ka pa sa salita ng Diyos, ay, ibig sabihin, hindi ka pa ganap. Dapat ang katitisuran mo, Brad, ang katitisuran mo, yung mga masasamang gawa. Hindi ako natisod sa salita ng Diyos, natisod ako kay Daniel. Oh. Kasi si Daniel, nagbigay ng katitisuran. Okay lang po yun, kasi okay lang naman po siguro sa'yo yun, kasi ano mo yun eh. Kumbaga, damdamin nyo po yun. Pero, syempre, sa pag natisod ka naman sa ganun, eh, sabi ko nga, mayroon naman huhusga sa padarting na panahon. Hindi ko damdamin yun, aral yun, aral. Hindi siya self-aware, Sir Valar. depende po sa inyo, bro, kasi, alam mo, bro, hindi, alam mo, bro, mas, kumbaga, may mga kapatid naman kami, mas marami din na naniniwala naman kay kapatid na Daniel, iba nyo naman kayo, din naman kayo naniniwala. Alam mo ba ginawa ni Daniel, alam mo? Ay, hindi ko po alam. Opo, wala po ako dun sa ano. Na yan ay nakikipag-live-in? Ha? Alam mo ba yun? Yan. Ay, hindi. Bakit kita paniniwalaan? Eh, hindi. Kaaway ka nga eh. Hindi ko maniniwala si Brad. Sige na, wala na. Maniniwala si Brad. Wala ko nang dapat. Hindi siya maniniwala talaga. Hindi po ako maniniwala. Kumbaga ganun. Kung nabawa, hindi pa ako maniniwala. Ikakaano ko ba yun? Ikaka-impyerno ko? No. Hindi. No. Doon pa rin po ako sa ano? Doon pa rin po ako sa aral. Oo. Eh, aral nga ang ano ni Daniel eh. Ang kasi lang, nilabag. Kasi lang bro, kung sabihin mo sa akin na para pangsiraan mo, ay, hindi po ako, mas maganda po siguro magano ka na lang ng ibang aral kaysa naman manira ka ng tao na halata naman. Okay. Sige na. Eh, dahil ikaw ay bago pa lang, at ikaw ay kalulublob lang, ipapaubaya ko na yung mga sinasabi mo. Bro, kawaan tayo ng Diyos, bro. Kawaan sana kayo. Ikaw din. Sana ikaw din. Sige, bro. Salamat sa time na, no? Yun lang naman sa akin. Naging ano lang naman sa akin. Oo. Pagbulayan mo yun. FPS, ha? Pagbulayan mo. Oh, nabubulay po ako. Binubulayan ko po yung salita ng Diyos. Opo, kasi salita po ng Diyos yun. Opo. Sige po. Sige po, brother. Salamat po. Sige po. Mag-ingat ka. Ano yun? Akala ko nagsimula yung 1,000 years. Next batch naman po. Sino po sunod? Sino po susunod? Tatag nun, ha? Next batch naman oras po. Simula ano yan? Simula... Ano ba yan? Simula alauna ba yan? Alas dos? Mag-aalas nis ata, no? Mag-alas nis yata. Kuklose na dapat eh. Kuklose? Ay di, ano? 2:30 na. Magkuklose na. Minsan lang naman daw, Brox. Minsan lang daw. Na-miss niya yung live nila. Live pero nila alam mo, nakaka-alaw si brother. Kasi ano to eh, yung... it only proves na kung gaano ka inutil yung MCGI ngayon na ganitong mga miyembro ang humaharap. Na kahit alam nila na hindi nila dapat gawin yung ganito, na sila yung sasagot. Sila yung sumasagot. Mm-hmm. Amo, may hula naman daw. Ayan daw yung manlalamig ang unang pag-ibig. Huwag kayong magtaka, mga ilang panahon, nandito na rin yun. Oo. Wala yan. Wait lang natin. Ay, alam na aliwa ko kay brother. Nakikita ko kayo sarili ko sa kanya doon eh. Diba? Sinasabi ko, ganyan-ganyan din ako noon. High school ako, nakikipag-away ako sa mga teacher ko. Ang ano dyan eh, mahirap dyan eh yung ano, yung parang wala ka nang pinapakinggan kundi yung gusto mo lang. Ando ka, nakapokus ka sa ano mo. Ayaw mo nang maging aware sa paligid mo. Oo. At saka si, ano, si brother, naliligaw na siya. Kasi yung mga sinasabi niya, mga punto de vista kanina, hindi na yun aral ni Bes. Puro sa kanya. Hindi na. Hindi na rin aral ni KDR yun. Wala hindi rin aral ni KDR yun. Walang ganun texto. Walang ganun paksa. Oh. Hindi ganun yung paliwanag. Pero maganda sana ma-realize ni KDR yung kamukha niya may ganyang miyembro, di ba? Dapat siya yung unang humaharap. Tsaka yung kailangan niya mag-assess kung anong tinuturo niya. Nakikinig daw ang central. Kanina. Ang nakikinig ba sila? Oo, sabi ni Brad Marlon. So alam, narinig pala nila na naglilis ako ng iniduro ni Bespal.
Ala. Sabi ni Brad Nahay blood ako kanina. Kaya nga eh. Kaya nga, binaitan ko muna yung sarili ko bago ako pumasok. Nahay blood na rin ako sa bait, baitan. Oo, bait-baitan. Actually, nagsimula ya doon sa, ano, sa tala, yung doon sa Mateo, yung sa mag-ipon ng kayamanan. Mm-hmm. And nun, inano namin na, ano daw yun, na hindi daw mga apostol yung inutusan. Pangkalahatan daw yun. So sabi ko, kung pangkalahatan, so ibig sabihin, kasama yung apostol, yung mga mangangaral. Hindi daw mga miyembro lang. So ako na yung nalilito. So pag pala pangkalahatan, miyembro lang. O, hindi daw ganoon. Nasa itep, sabi ko, nayari na, sabi ko, naliligaw na si brother. Ang daming galit sa Facebook ko, mga miyembro nila to. Natisod sa kanya. Daming, ano, ang daming comment na ano, talagang against sa kanya. Natisod sa kanya. Na ano ko lang kasi sa kanya, nakita ko na, bawa, yung feeling niya na yung current situation, yun lang ang maliligtas ngayon. I mean, hindi tinignan yung mga, paano yung mga naanib dati na umalis. Hindi umanib sa tamang iglesia, ganun ba? Iba yung paningin niya, yung pangayon lang. Eh. Ako doon sa members. Pero, sana, ewan ko, nakarating nga siya dito, for sure, ilang panahon lang. Naipit ni ano eh, Kuya Valar eh, naipit mo eh. Ayaw naipit mo. Sakong-sako mo eh. Yung kanina pa naman ipit, kanina pa naman ipit yun, di naman tabatanggap yun. Hinahamin ko na nga. Ang dami na kanina. Sinowdown ko na siya kanina. Sabi ko sa kanya, basahan mo ko ng isang talata na may isang apostol na yumaman. Babalik ako sa FCGI, sabi ko. Basahan mo lang ako, isang talata lang. Buddy, kaya sabi ko kanina sa chat eh, ano eh, kahit, di ba sinabi niya, nagbitaw siya salta, kahit hindi ka na bumalik, eh kasi, yun pala, wala pala siya mababasa. Wala siya mababasa. Tsaka naman, tsaka yung sinabi ni Brad kanina na ano, yung sa pagpapayaman, na yung, although hindi nakitang direktang ninakaw, pero mga ilgaten, eh ayaw niya lang tanggapin yun eh. Oo. Oh. Mm. Galing na mismo kay Bes. Tapin yun na yun eh ano rin, pagnanakaw rin. At ang isa pa, yung punto na sila yumaman, pero sinasabing gipit ang gawain, eh ba't yumaman? Kung gipit ang gawain, dapat yung yaman nila, doon nila dalin. Sa kagipitan. Eh ba't nagsiyaman? Ba't may naiwan ka mo? Ba't may naiwan na ganun kalaki? Oo. Eh, yun yung mga hindi niya ano eh, hindi niya sinasagot kanina. Bagong lublob lang yata. Eh, ano ba tong taon na ani? Ano daw ata 2015 para. Actually, pa. Di bata pa rin 'to, no. So, yung mga sinasabi natin sa kanya, hindi na rin niya natatandaan. Hindi niya narinig yan eh, yung best na yan na ano. Na about sa pagpapayaman. Ang sinasabi niya, hindi raw masama magpayaman. Kasi sa lahat daw yon yung sinasabi doon sa talata na yon na huwag kayong magtipon ng kayamanan, sa lahat daw yon hindi daw yun sa mga ngaral. Eh, yun, pinarinig ko yung video, kapakinggan mo to. Eh, sinasabi ng mismo Nibes, eh, ang relay yun, eh, hindi kasangkapan para ang ministro ay eh, magpayaman. Bawal mo. Tapos, parang kung nakataas yung kamay ni Toby. Nakataas ko yata yung kamay. Si Toby nandito. Baka nangangalay Toby, ano? Na yan. Baka nangangalay sige. Na yung kamay na. Sultana. Kasi ganitong oras, nasa biyahe ako bali, ganitong oras ako nakikinig ng replay. Gulat lang kasi ako dahil may live. Pero kung tutuusin, itong comment ko ah, napaka-aktibo niya kanina magsalita. Kung talagang umano siya, nananampalataya siya. Aware ba siya na may kasalukuyang may live ng prayer meeting ngayon? Prayer meeting. Sinabi nga ni unsatisfied kanina. Oo. Pero mo, yung kanyang tono, active na active siya eh. Pero pagdating sa gawain, medyo palyado siya, di ba? Kung kising ka na ng ganyang oras, ba't hindi ka umatid ng prayer meeting? Kaysa na ikipagtaltalang ka, di ba?
Ngayon yung karamihan sa mga ano, nakikipagtagtagan sa social media, nakaalam lang na ilang talata sa mga expo ni Bes, akala mo sino nakagagaling, pero di naman nag-aabuloy. Panay-zoom lang. So broccoli, kilala mo siya? Kilala ka daw niya eh. Hindi. Tulog na si Brox. Hindi, nag-break lang ako. Sorry, nagutom ako. Subscriber daw siya, subscriber. Subscriber lang, hindi ko siya kilala. Sabi ko sa'yo, Brox, eh, buksan mo camera ko kanina, kumakain akong Chicken Joy. Ay, ano pala, naka-off yung option. Uy, oh, alam nyo kanina, si yung Bradino, nung umakyat, bago siya. Kawawa naman, hindi nakapagsalita. Nako, makakarating daw to. Sino, kung may time si ano, si KDR, no? Pero parang wala naman siyang time makinig. Pero makakarating yan. Ang tingin ko makakarating yan sa lahat. Ang hirap sa kanila, ano, ipinapakita mo na yung ebidensya, paninira pa rin. Eh, wala na talaga silang tatanggapin. Oh, walang tatanggapin okay. Yun. Oh, yun ang itinanim na sa kanila eh. Sabi nga niya, di ba, wala, nakapangalan daw sa iglesia yung mga pag-aari. Nung hilihingan natin siya ng ebidensya, wala siya magpakita. Nung sinabi mo natin, bro, kung may maipakita kami sa iyo, ay, hindi daw siya maniniwala. Parang si Totoy Bibo lang yan. Ang iglesia daw ay nagbabayad ng tax. Sabi ko, paano nagbabayad ng tax? Saan i-compute ng BIR yun? Saan i-record? Oo. Walang yeah. Oras na dyan. Alas 6 na, uy. So wala nga, antok ko kayo at naaliwa ko kay brother. Sabi ko, simula na ba ito ng 1,000 years? Pero napaakit si Brad Ballar, ha? Hindi ganun pala salita si Brad Ballar. Oo nga. Nanggigil din eh. Oo nga, it's unsatisfied. Nanggigil. Oo, oh, ngayon ko lang narinig si Isis. Unsatisfied, grabe. Gigil eh. Ang makalabas yung ano eh. Wala training ba? Nako. O siya, ako'y matutulog ay uwi na. Pag-absent ko ngayon. Sige, Padma. Salamat sa Diyos. Sige, mag-end na rin tayo. Oh, guys. Sige, salamat sa Diyos. Pag-invite ko pala kayo. Invite ko kayo, ha? Philippine Secular Summit on February 16, 17. Sa ano yan, Wilfredo's yung 16. Comedy Night with Gold Dagal. Ano si Tapalord? On February 16. And Tapalord will be there. Yun. Tapos, uy, 17. Pressure sa play. Mm-mm. Punta kayo. Kailan yung ano? Kayo sinasabi ni Mac? February 16, February 17. Yung February 17, it's summit proper. So, secular summit siya. So, lahat ng secularist, atheist, agnostics, yun, and humanists will be there. Sige, Brad Mac. Kami man ay paroroon. Sige, bye-bye. Sige, salamat sa Diyos, guys. Mag-comment na lang tayo. Tonight siguro, pag-usapan na itong nangyari. Sige, good night. Okay, good night. Good morning. Morning. Bye-bye.